Prologue, Alicia Mendez, Ramsey's POV. Tahimik ang buong paligid at tayong huni lamang ng ibon ang aking naririnig na makalabas ako mula sa malaking mansyon na pagmamayari ng aking asawa. For me, my husband is a beast. Kahit may gwapo mukha at matipuno itong katawan na hinahangaan ng lahat, para sa akin isa pa rin siyang halimaw na patuloy na inaalipin ako sa kanyang kaharian. There's no one who can tame a beast like him. Dahan-dahan ako naglakad at sinisiguro na walang makakarinig ng yabag ko. Hindi na rin ako nagsuot ng tsinelas para maiwasan makalikha ng ingay sa tuwing hahakbang ako. Nabakita ko isang gwardiya na naglilibot sa labas sa mansyon. Dalang isang flashlight na nagsisilbing ilaw sa madilim na gabi ay agad ako nagtago sa likod ng malaking puno. Nang makalagpas siya mula sa akin, pumesto agad akong maingat na nagtatakbo. Sinisiguro pa rin na hindi ako makakagawa ng ingay. May sumilay na munting ngiti sa aking labi nang matanaw ko ang nakabukas na malaki at mataas sa tarangkahan. Ilang hakbang na lang kailangan ko at makakaalis na ako sa impyernong lugar na ito. Ngunit natigil ako sa paghakbang nang may malakas na persang humila sa akin at ikinulong ako sa mga bisig niya. Agad ako nagpumiglas ngunit masyado mahigit ang matitipunong bisig na nakapalipot sa bewang ko. I cried, "Bitahon mo ko, parang awa mo na pakawalan mo na ako." Pagsusumamo ko, ngunit masumigpit ang yakap sa akin ito. Napapitlag ako na maramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa tuktok ng tenga ko. "Wife, why are you trying to escape from me? Aren't you tired?" Tanong ng pamilyar na tinig sa akin. "Alden, hindi ka pa rin nadadala?" Pagkatapos yung sabihin yon, agad niya akong pinaharap at sinilubong ako ng malakas sa sampal na agad nagpatumba sa akin. Ramdam ko ang mainit na likido sa gilid ng labi ko at kahit nanghihina dahil sa pagkakasampal niya ay dahan-dahan ako umatras palayo sa kanya. Ngunit yumuko siya, hinawakan ang likod ng ulo ko at tinilaroon ang buhok ko para itayo. "Trying hard to escape from me, ha?" Sarkasikong saad niya at pakaladkad ako ipinasok muli sa mansyon habang hawak na mahigpit ang buhok ko. Sobrang sakit ng anit ko dahil sa uri ng pagkakahawak niya. Ngunit wala ako nagawa kundi umiyak at hawakan ang kamay niyang nakahawak doon at pilit iyong tanggalin. Kulang yata natanggap ang parusa kaya nagbabalakan tumakas. Nang makapasok kami sa mansyon, pabagsak niya akong binitawan kaya't napasalampak ako sa sahig. Agad naman akong gumapang palayo ngunit pinigilan niya ako sa pamamagitan. Nang marahas sa pagilat sa paa ko at agad niya akong pinatungan. Pinunit niya ang damit ko at wala naman akong nagawa kundi umiiyak at pakiusap sa kanya na itigil na. Ngunit hindi malang niya pinakinggan ang mga daing ko dahil manghubad niya ang lahat ng saplot ko, agad siyang tumayo at narinig kong pagbaklas niya ng sinturon na suot. "You are not being a good girl these past days, and it's not like you deserve a punishment." Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad na lumapat ang sinturon niya sa balat ko. "You deserve it, bitch." Nangihina kong tinakpan ang tiyan ko habang hinahampas niya ako ng sinturon. "Parang awa mo na, tama na." Mahinang pakiusap ko. "Tama na." Hindi siya tumigil bagkos, patuloy na lumalakas ang bawat pagampas niya sa akin. Aramdam ko kung gano'ng kasakit at kahapdi ang balat ko na tinatamaan ng bawat paghampas na ginagawa niya. Pero wala akong nagawa kundi umiyak at gumapang papalayo sa kanya na alam kong walang silbi. "Pakiusap, hindi ko na kaya." Aramdam ko ang panginig ko kaya hindi ko na mabigkas na maayos ang salitang lumalabas sa bibig ko. "Tigil na." Pero imbes pakinggan ang pakiusap ko ay marahas niya ako iniharap sa kanya at muli niya akong pinatungan. Tsaka hinawakan naman rin ang pangako kaya pilit ko man yung inaalis ay masalang humihigpit naman ang pagkakahawak niya. And where our eyes met, I see the anger in his beautiful ocean eyes. He is like a beast ready to devour me. "Answer me, tatakas ka pa ba tulad ng ginawa mo?" Sigaw ni Alden pero hindi ko siya sinagot at nanatiling nakatitig sa kanya. Kaya muli na naman ako nakatanggap na sampal at napasalampak ang ulo sa sahig. Wala akong nagawa kundi pumikit at damhin ang susunod niyang gagawin. Naramdaman ko naman tumayo siya. "Escape again at hindi lang yan ang aabutin mo." Saad niya bago ko tuloy ang iniwan. Samantalang ako'y nanatiling nakasalampak sa sahig habang walang saplot. Marahan kong hinaplos ang maliit pang tiyan ko. "Anak, laban lang. Makakatakas din tayo sa ama mo." Hindi alam ng asawa ko na buntis ako at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Ngayon kahit takawbad ako sa harapan niya, hindi pa naman halata na buntis ako kaya habang hindi niya pa alam tatakas ako sa pamamahay na to. Dahil alam kong yun ang makakabuti sa amin ng anak ko. Escaping from him is the best thing to do to save my child from his wrath. Alicia's POV.
Pumasok ako sa eskwelahan habang mabigat ang loob dahil sa pag-aakala kina nanay sa bahay. Okay ka lang ba, Alicia? Tanong ni Maris na matalik kong kaibigan. Nginitian ko naman siya. Oo, ayos lang ako. Inalala mo na naman ba ang kapatid at tanay mo? Aniya, ngunit wala naman ako nagawa kundi tumungo. At naramdaman ko naman ang paghapros niya sa likuran ko. Pasensya na. Wala kami may tutulong ni nanay dahil alam mo naman kung gano'ng kalakas at makapangyarihan ang ama-amahan mo. Iniwan niya ako matapos sabihin yun samantalang ako umupo na lamang sa desk. Matagal ng panahon simula na matunghayin ko ang pangbubugbog ng ama-amahan ko kay nanay. Pero wala akong magawa. Dahil kahit ano pa mang pagsumbong ko sa mga polis, nakakapagpiansa pa rin ang ama-amahan ko dahil sa koneksyon niya. Kaya magpahanggang ngayon na kahit anumang pagtakas sa paglipat namin ng bahay ni nanay, patuloy niyo pa rin kami nahahanap. Kaya hanggang ngayon na lumaki at naging kolehiyo na lang ako'y patuloy ko pa rin nasasaksiyan ang pagbubugbog niya kay nanay. At wala ako nagawa kundi awatin sila. Pero minsan ako naman na napagbubuhatan kaya ako minsan pupasok ko na may pasa o sugat sa katawan. Nay, nandito na po ako. Sabi ko na makauwi ako galing eskwelahan. Ngunit hindi ko inasa na nakita ko si nanay duguan, nakadapa sa sahig, puno ng pasa at sugat samantala ang nakababatang kapatid ko namang lalaki, walang malay kaya mabilis ako lumapit sa kanila upang tulungan sila. Nay! Tawag ko, di ko napigilang mapaiyak. Anak, tumakas na kayo dito, dali, bago pa siya dumating. Nangihinang sabi ng aking inay. Agad akong umiling. Nay, ayoko po. Hindi ko po kayo iiwan. Sabay po tayong aalis dito. Sabay po tayong tatakas mula sa kanya. Tinulungan ko siya makatayo, ngunit akmang ilalabas ko na dapat si nanay na makita ko na nandun ang ama-amahan ko at nakangising nakatingin sa amin. Oh, saan kayo pupunta? Ano, tatakas kayo? Sabi niya at mabilis na sinara ang pinto. Ngunit gulat ako nang bigla niya akong hilahin at kinaladkad papuntang kwarto nila nanay. Nagpumiglas ako ngunit wala iyong silbi dahil masyado siyang malakas. Susubukan ko sanang namabas ngunit mabilis niyang isinarado ang pinto at tinawakan ako at marahas na binitawan sa kama. Nay! Sigaw ko nung walang habas niyang winasak ang uniforme ko. Buti na lang nakasando ko kaya kahit nasira niyang uniforme ko, hindi niya nakita ang panloob ko. Guillermo, anong gagawin mo sa anak ko? Parang awa mo na. Pakawalan mo ang anak ko. Pagwamakaawa ni nanay habang kinakalampag ang pinto. Ngunit tila bingi ang halimaw na nasa harapan ko dahil imbes pakinggan ang pakiusap ng nanay ko, nakangisi niyang pinasadahan ang katawan ko. At hindi pa man ako nakahubad, parang hinuhubaran niya na ako sa uri ng pagtingin niya. He grinned. Napakaganda mo at ng iyong katawan, iha? Sabi niya habang pinapasadahan ng kabuuan ko. Napakakinis at puti, hindi katulad ng sa nanay mo. Napakahayop mo. Sigaw ko habang nakatingin sa kanya na masama. Alam ko, at itong hype na sinasabi mo'y kakainin ka. Wala ka na magagawa. Wala ka ng kawala. Wala ka ng kawala. Inilabas niya pa ang dila niya at pinasadahan ang labi niya habang malagkit na nakatingin sa akin. Ngunit na makalapit siya sa akin, ginawa ko ang vase sa gilid ng lamesa at malakas na hinampas sa ulo ng halimaw. At nang matumba siya ay nakita kong pulang likido na tumulo mula sa noo. Pero hindi ko na siya pinansin at dali-dali ako lumabas ng kwarto. At doon, nakita ko si nanay. Nay, tumakas na po tayo dito. Sabi ko pa at inakay siya papalabas. At kahit mabigat, pilit kong binuhatan na kababata kong kapatid. Pinili naming dumaan sa may gubat at hindi na sa kalsada dahil alam ko na doon unang pupunta ang ama-amahan kong halimaw kapag nakatayo na siya. Hindi rin naman kami pa pwedeng manghingi ng tulong sa kapitbahay dahil kakampi niya rin ang mga iyon dahil sa perang binibigyan niya upang hindi magsumbong o makialam sa tuwing bubugbugin siya ng aking ina. Nagpapasalamat ako sa Diyos kanina at walang mga kapitbahay na nakakita sa amin na dumaan sa gubat dahil kung hindi tiyak na isusumbong nila kami. Mayaman ang ama-amahan ko. Ayun lang alam ko tungkol sa halimaw na yon. Dahil nagulat na lang din naman ako ng pag-uwi ko sa bahay, may lalaki nang kasama si nanay. Inintindi ko siya dahil alam kong nangungulila siya sa pagkawala ng aking ama. Mabait siya nung una, ngunit nang malulong siya sa masamang bisyo, araw-araw niyang binubugbog ang nanay ko. Sa mga nakalipas na araw na nirahan kami ni nanay at kapatid ko sa lansangan para mabuhay ay mamamalimos kami o kaya minsan sumasideline kami ng pagbebenta ng basahan at sampagita. Alam ko nang hihina na si nanay
Samantalang ang kapatid ko naman ay nangihina at may sakit pero wala akong magawa. Dahil wala naman kaming pera pa magpa-check up sila. At wala din kaming kamag-anak na malalapitan. Maski isa upang hinga ng tulong. Tungkol naman sa ama-amahan ko, mabuti na lang. Hindi pa rin niya kami nahanap. O malay ko kung hinahanap pa kami nun. Dahil wala namang balita ni nanay. Simula nang umalis kami sa bahay. At kahit gusto man naming makulong ang ama-amahan ko, ay natatakot akong humingi ng tulong sa mga pulis. Dahil panigurado, babayaran lang sila nito upang hindi makulong sa kasalanang ginawa niya. Aaminin ko, naging mahirap ang buhay namin sa lansangan. Puno ng kapahamakan, pero kailangan lumaban upang mabuhay. Sa lansangan, natutuhan ko kung paano maging madiskarte. Sa mundong ito, may mababait na tao pa rin na handang tumulong. Tulad ni Aling Lita na isang labandera na ibinibigay sa amin ng mga damit na hindi na magagamit at napapakinabangan pa naming mga pulubi. Libre rin kami nakakaligo sa banyo na nasa labas ng bahay niya. Kaya kahit nasa lansangan kami ni nanay, nanatili pa rin kaming malinis. Kahit man gusto kaming tulungan ni Aling Dita na patuloyin, ay masyado rin siyang hirap at malit lamang espasyo ng kanyang bahay. Nakasya lang para sa kanya at apo niya. Nalubos kong naiintindihan at nagpapasalamat pa rin ako sa tulong niya. At para sa akin, napakalaking bagay niyon. Naging abala ako at masinipagan kong kumayod upang makaipon at makaupa ako na kahit malit na bahay para maging komportable sila nanay. At naisip ko rin magpagamot sila ni Gio. Kaya ito yung umaga ay nagbibenta ko ng basan at sampagita sa harap ng simbahan. Sa tanghali, pumupunta ako sa convenience store para tulungan mag-parking ang mga kotse roon. O di kaya, nililinis kong kotseng naroon. Sa hapon naman, nangangalakal ako. At sa gabi, nagsasideline ako sa kalenderya upang maging tagahugas. Sinubukan ko mag-apply bilang waiter or staff sa isang fast food chain. Pero wala naman ako mapakitang dokumento dahil naiwan lahat ng tumakas kami. Kaya titiisin ko na lang ganitong trabaho para kay nanay. Ngunit isang araw, ay sobrang ginabi na ako ng uwi dahil triple ang dami ng pinahugas sa mga plato sa akin. Ngayon, kaya hindi ko inaasahan na habang naglalakad ako sa tahimik na eskinita, may biglang lumapit sa akin na grupo ng kalalakihan at mukhang lasing pa dahil sa kilos at itsura nila. Miss, magkano ka ba? Anda kaming bayaran basta alamin mo lamang kami ngayong gabi. Saad na isang matabang lalaki na ang pinasandahan ng tingin ang katawan ko. Agad naman akong napaatras. Oh, pasensya na po pero hindi po ako bayarang babae. Halata nga. Pero mas maganda ka pa kaysa sa mga bayarang babae na nakikita namin sa bar. Saad na isang lalaking payat at pulang-pula ang mukha. Kaya paisa naman miso. Umiling naman ako. Aalis na po ako. Bitawan niyo po ako, parang awa niyo na. Ngunit imbes pakinggan ng mga daing ko ay pabato ko nitong binitawan kaya napasalampak ako ng sasahig at agad na paikikik ng mabilis. Hilain ang isa sa kanila. Bitahon niyo po ako, parang awa niyo na. Ngunit imbes pakinggan ng daing ko, ipabato ko nitong binitawan. Kaya napasalampak ako sa sahig at agad napaigik na magasgas ang siko ko sa semento. Napaka-arte mo. Parang ngayong gabi lang naman eh. Galit na sigaw ng isa, ngunit umiling na gumapang ako paatras. Huwag kang mag-arala, iha. Masasarapan ka sa gagawin namin. Saad nito at agad akong napatili nang ilahin niyang hita ko, kaya't sinipat pinagkakalmot ko siya. Napaka-arting babae. Pagkatapos nga niyang sabihin yun, naramdaman ko pa ang pagsuntok niya sa sikmura ko na agad nagpahina sa akin. Gusto ko sana sitang sampalin, pero sayang naman yung mukha mo. Ramdam ko ang panginginid ng duha ko dahil sa takot. Nagmamakaawa po ako, tigilan niyo na ako. Pero tila bingi ang mga halimaw na nakapalipot sa akin. Dahil imbes pakinggan ako ay nagsitawanan sila at parang nasisiyan sa nakikita, ngunit natigil ang tawanan nila na makarinig kami ng ingay ng papalapit na patrol car. Agad nagsitakbuhan ng mga lalaki pero natigil din sila dahil sa kabilang eskinita ito, inarangan na sila ng mga sasakyang pampulis. Itaas din niyo ang mga kamay ninyo. Sigaw ng isang pulis habang nakatutok ang armas sa mga lalaki. Sumuko kayo ng tahimik at payapa. Nakita kong tinaas naman nila ang kamay nila at lumuhon. Tsaka na nagsilapitan ng mga pulis para pusasan ng mga ito. Natigil lang ako sa paninitig nang biglang makaramdam na may papalapit sa pwesto ko. Agad kong nakita isang matangkad na pulis.
Na makalapit siya ay lumuhod siya at hinubad ang jacket na suot niya, tsaka ay pinatong sa balikat ko. Dahil sa ilaw na nagmumula sa sasakyan ng mga pulis at sa lumang poste, nagkaroon ako ng pagkakatang masilayan siya. Napansin ko ang abo niyang buhok, ngunit hindi ko nagmumasilayan ang mukha niya dahil nakasuot siya ng mask. Pero kahit ganun, sapat na ang presensya niya upang iparamdam sa akin, naligtas na ako. Salamat! Usal ko at ganitian siya. You don't have to thank me because you should be thankful to the man with blue eyes. Matapos yung sabihin yon, tumayo na siya at tinilikuran ako. Samantalang isang polis naman inasikaso ko. Lumipas ang 2 linggo, mas naging maingat na ako. Hindi ko hinahiya ang sobrang gabay na ako sa daan at sinisigurado ko rin sa mataang lugar ako dumaraan. Ale, pabili po ng isang pansit at isang balot ng kanin. Sabi ko sa tindera na nagdadalawang isip bentahan ako ng ulam at kanin niya dahil sa madungis kong itsura. Kagagaling ko lang kasi sa pangangalakal kahit sobrang dumi ng damit ko. Ale, pagbilhan mo na si ganda, ako na magbabayan. Biglang saad ang binatang estudyante, tsaka ako pinasadahan ng tingin. At dahil sa uri ng tingin niya sa akin, agad ako nag-iwas ang tingin at muli, bumaling na lang sa tindera. May pera po ako pambayan. Inilahad ko ang pera dahil natang nag-aalinlangan pa rin siya kung may pambayad ba ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil malaki ang kinita ko ngayon, kaya may pambili kami ni nanay at kapatid ko ngayon ng ulam at kanin. Pagkatapos ibigay ng ali ang kanin at pansit, mabilis na akong umalis na ramdam kong nagkit ng tingin sa akin ng lalaking estudyante. Nakahinga ako ng maluwag nung di naman siya sumunod sa akin. Kaya habang naglalakad, nakangiti na lang ako dahil sa hawak kong pagkain. Wala akong pakialam sa ibang tao kung isipin nila na para akong baliw dahil masaya ako may pagkain kami ni nanay sa araw na ito at hindi lilipasan lang ng gutom. Nay at Gio, tingnan niyo, may masarap na pansit at kanin akong dala. Tara, kain po tayo. Agad naman nagising ang kapatid ko at inalalayan ko siya para bumangon. Samantala si nanay hindi ako tinugon, kaya nagtaka ako tinignan siya. Ayun, nakasandal lang siya sa pader habang nakapikit, kaya muli ko siyang tinawag, ngunit wala pa rin siyang tugon. Kinakabahan man, inawakan ko na siya at inalog-alog, ngunit wala pa rin siyang tugon. Nay, tulong! Talungan niyo po kami! Sigaw ko habang lumuluha, kaya mabilis nagsipag tinginan sa amin ng mga pulubi din na nandoroon at tinulungan nila kami. Ate, ano nangyayari kay nanay? Umiiyak na tanong ng kapatid ko. Dito ka muna, Gio, ha? Dadalhin muna namin si nanay sa ospital. Sagot ko at saka sumunod sa mga taong nagbuhat kay nanay. Mabilis naman dinala si nanay sa ospital. Alam ko wala kaming pambayad pero wala na akong pakialam. Ang importante si nanay. Mabilis naman siyang dinilohan ng mga doktor at dinala sa emergency room. Dok, kamusta po ang nanay ko? Maayos naman po siya, di ba? Tanong ko sa doktor na makalabas ito sa emergency room. Ikinalulungkot kong sabihin, wala nang iyong ina. Pasensya na, iha. Ginawa namin ang lahat pero masyado nang mahinang nanay mo at hindi na nakayanan ng panglawanan ng sakit niya. Malungkot na sabi ng doktor. Na makaalis ang doktor sa harap ko, kusa ng hina mga tuhod ko kaya napaupo ako sa malamig na sahig at humagulhol. Wala nang nanay ko. Sino nang kakampi ko sa mapait na mundong to? Gusto ko magpakamatay na lang din para muli kong makasamang nanay at tatay ko. Pero alam kong mali. Mali ang magpakamatay dahil kasalanan iyon sa Diyos. At bukod doon may nakababata pa akong kapatid na kailangan kong alagaan at protektahan. Nay, paano na ako nito kung iniwan mo din ako katulad ni tatay? Pero alam ko magkasama na kayo ni tatay kaya hiling ko sana, nay. Lagi niyo akong babantayan at gagabayan. Mahal na mahal ko po kayo. Sabi ko habang hinapro sa malamig na peske ni nanay. Wala ako sa sarili nang lumabas ako ng morgue. Pero napapitlag ako na maramdaman kong may humawak sa braso ko. Kaya agad ako napabaling doon. I saw the doctor that assisted my nanay. Maingat niya akong tinanong kung okay lang ba ako pero umiling ako. Dahil yun naman ang totoo. I'm sorry for asking. Agad naman akong umiling. Hindi niya po kailangan mangingi ng paumanhin. He smirked. Your voice is so soft and beautiful like your face. Ngunit agad ako napatras na makita ko sa mata ang uri ng titig na kinatatakutan ko. His eyes is full of lust like a monster who wants to devour me. Actually, I'm here to offer you help. He said, but I don't feel the sincerity in his words. It is just a mysterious agenda he wants to offer. He offered help.
Agad akong umiling at ramdam ko ang panginginig ng luha ko at panginginig ng kamay ko. Aalis na po ako. Matapos kong sabihin niyo, agad ako natatakbo na makita ko ang woman's comfort room. Ay agad akong pumunta rin at pinagpasalamat na walang tao dahil nakikita ko kung gaano kami miserable at pakaisipin pa na baliw ako. Tahimik na humagulhol ako habang nakaupo sa malamig na sahig. Walang tigil ang pag-alpas ng luha sa mga mata ko dahil sa takot. Pagod na ako. Talagang mahihinang hikbi ko lamang ang narinig sa malaking banyo at ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Nang mahimasmasan, tumayo ako at tinilamusan ang mukha ko na puno ng luha at dumi. Tilingnan ko ang reflection ko mula sa salamin, and there I saw a beautiful woman. There are many people saying that it was like a living goddess. A lot admire me and try to court me because of the beauty I behold. Some are jealous and used to bully me because they are not me and can't have my face. But me, I despised it because this beauty can attract a dangerous beast. Napagdesisyonan ko lang lumabas na maramdaman ko na maayos ang pakiramdam ko at kumalma na ako. Alicia Mendez, Ramsey's POV. Habang naglalakad, nagmamadali ako dahil mamaya baka makasalubong ko na naman ang doktor na iyon. Kaya't sa pagmamadali ko, hindi ko sinasadyang mabangga ang isang lalaki. Shit! Galit na bulyaw ng lalaki na kabangga ko. Are you blind, miss? Dagdag niya. Ngunit hindi agad ako nakasagot dahil namamangha akong pinagmamasa ng kulay asul niyang mga mata. Sa tingin ko, may lahi siyang banyaga dahil sa itsura niya. Aaminin ko, gwapo siya. Napakagwapo. Pero ratang masungit ang lalaking to. Miss? Sorry. Hindi ko po sinasadya. Napatungong sabi ko. Sa susunod, tingnan mo yung dinaraanan mo. Masungit na sagot niya at nilagpasan na nga ako. Sungit? Nakangusong bulong ko pa. Pero, hindi ko inaasahan na bigla ako makakaramdam ng mainit na hininga sa tenga ko. May sinasabi ka? Bulong nito. Napaharap naman ako sa kanya pero agad akong napaatras na makita kong sobrang lapit ng mukha namin. Ako po? Tanong ko at nakaturo sa sarili. Pero tinignan niya lamang ako ng blanco. Wala po akong sinasabi, sir. Kunwaring natatawang sabi ko pa sa kanya at winagayway pa ang kamay. Singhali niya at tinilikuran ako. Kaya imbes na habulin siya, tumingi ulit ng paumanhin na alam ko naman na hindi niya tatanggapin. Napagdesisyonan ko na lamang na pumunta sa cashier para tulungin ang bill na kailangan kong bayaran at makiusap din kung pwede itong bayaran ng paunti-unti. Ana ma'am, magtatanong lang po ako kung magkano po ang bill ng nanay ko na si Gloria Mendez? Tanong ko sa nurse na nagbabantay sa cashier na parang nandidiri pa nga sa akin. Gloria Mendez? Iha, mayad na ang pasyente na yon, sagot niya. Po? Pero sino po nagbayad? Nagtatakang tanong ko. Si Doktora Carmina Ramsey na may-ari nitong ospital, tugon niya. Pwede ko ba siyang puntahan? Magpapasalamat lamang po ako. Determinadong pakiusap ko pa. Sige, puntahan mo lang siya kung saan nagpapacheck up ang mga buntis, sagot nito at itinuro ang daan papunta doon. Salamat po, sabi ko at mabilis na umalis para pumunta sa doktorang sinasabi ng nurse. Ngunit dahil napakalaki nitong ospital, lumapit pa ako sa ibang nurse upang magtanong at pagkatapos sa magtanong-tanong kung saan, nahanap ko rin ito. Marahan akong pumasok at nakita kong maganda at maputing doktora na sa tingin ko'y nasa mga 20 plus lamang ang edad. May asol din siyang mata tulad ng lalaki na kabangga ko kanina. Napailing na lamang ako dahil naalala ko na naman ang lalaking iyon. Kaya imbes pagtuunan ng pansin ang iniisip ko, binati ko na lang ang doktora. Good evening po, ma'am. Bati ko kaya't napatingin naman siya sa akin. Nanlaki ang mata niya na makita ko. Are you Alicia? Tanong niya at tumango naman ako. Maupo ka. Hindi na po. Madumi po ako. Madudumihan lamang pong upuan ninyo. Tugon ko ngunit imbes pakinggan ako, hinila niya ako paupo. Ano ka ba? Don't worry. Nakangiting tugon ito. Napakamot naman ako ng noo. Tsaka sinabi ang pakay ko. Nandito lang po ako para magpasalamat sa inyo sa pagbayad ng bilang nanay ko. Hayaan niyo po mabayaran ko po yun paunti-unti. Hindi na kailangan. Tulong ko sa iyo dahil nakikita kitang umiiyak sa hallway. At alam ko mahirap sa iyong mawala ang iyong ina. Kaya para hindi ka na din mahirapan sa pagbabayad ng bill ng iyong nanay, ako na nagbayad. Nakangiting sabi niya.
At saka gusto sana kitang alokin. Kung gusto mong manirahan muna sa akin, total, wala naman akong kasama sa condo and you can stay there. Pero bakit po? Bakit niyo po ako tinutulungan? Nagtatakang tanong ko. Actually, ang kuya ko nagsabi sa akin, natulungan ka. And bukod sa magandang loob ko sa'yo, naalala ko rin talaga ang sarili ko sa'yo nang iniwan din ako ng papa namin. Bakas ang lungkot sa tinig niya. And based on your taste, talatang wala ka ng kamag-anak na iba. So ano, papayag ka ba? May kapatid pa po ako. Mahinang sabi ko. She smiled. E di isama mo siya, walang problema sa akin yun. Napaisip naman ako dahil kung mapapanatili kaming titira sa kapatid ko sa lansangan, panigurado mahirapan lang kami at baka mapapahamak pa o kaya baka makita kami ng amaamahan kong halimaw sa lansangan at bigla na lang kaming kunin. Mahirap na at wala sila na yung tagapagtanggol namin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na pumayag. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Sige po, at habang nandoon po ako, ikikilos po ako sa bahay ninyo para pambayad na rin po sa utang na loob ko sa inyo. Pagkatapos kong pumayag sa offer ni Doktora na tumira sa kanila, nagpaalam siya na may aasikasuhin lang daw siya. Kaya ngayon nandito ako sa office niya at nag-aantay kaya hindi ko maiwasang libutin nang tingin ang opisina. At habang pinagmamasa ng opisina, nakita ko isang imahe ng dalawang bata. Naharata ko na si Doktora ang isang bata dahil sa mapapansin naman talaga na si Doktora ang batang ito. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ko ay ang batang katabi ni Doktora na sa tingin ko'y kapatid ni Doktora dahil may hawig sila. Akma ko dapat itong hahawakan upang pagmasa ng mabuti dahil parang may kahawig sila na kakilala ko. Ngunit nang mahawakan ko na dapat ito'y biglang bumukas ang pinto kaya't napatingin naman ako roon. Tara! Nakangiting nga ni Doktora Ramsey. By the way, I forgot to introduce to you. I am Doktora Carmina Ramsey. Saan niya? At magilo na inilahad ang kamay niya. Alicia Mendez po ma'am. Ali na lang po ang itawag niyo sa akin. Pakilala ko rito. At tinanggap ang kanyang kamay na nakalahad. Nice name ha? Nakangising sabi niya. Let's go! Sumunod naman ako sa kanya hanggang pumunta kami sa parking lot at lumapit naman siya sa magarang kotse. She smiled at me. Hop in! Habang nasa biyahe, tinuro ko kay Doktora kung nasa saan ang kapatid ko at agad naman kaming nakarating. Gio? Tawag ko sa kapatid ko na nakahiga sa karton at agad akong lumapit sa kanya upang alalayan siya patayo. Siya ba ang kapatid mo? Utal-utal na tanong ni Doktora at nakita ko ang awa sa mata niya. I nodded. May sakit po siya, Doktora, kaya ganyan ang katawan niya. Paliwanag ko at inalalayang tumayong kapatid ko. Gio, ito si Doktora. Tutulungan niya tayo. Talaga ba, ate? Kung ganun, makakaalis na po tayo dito. Nangihina niyang sabi, ngunit nadama ko ang saya sa tining niya. Kaya tinanguan ko siya at saka bumaling kay Doktora na ngayon ay tulala. Doktora? Tawag pansin ko. Yes? Oh, I'm sorry. Natutulong sambit niya at pinupunasan ng tumulong luha sa asol niyang mata. By the way, I'm Doktora Carmina. Sambit niya sa kapatid ko. Gio po. Maikling sagot ng kapatid ko. At kinitian naman to ni Doktora. Tsaka siya bumaling sa akin at kita ko sa mga mata nito ang pag-aala. Ali, kailan natin dadalhin si Gio sa ospital? And you don't need to think the bill because ako nang bahala doon. Malumanin na sambit niya at pinagbuksan kami ng pinto. Agad naming dinala si Gio sa ospital at ang sabi ni Doktora kailangan daw makonfine si Gio kaya nag-alok siya na iyahatid niya na muna ako sa kondo para makapag-ayos at makapagpahinga. Nung una hindi ako pumayag sa desisyon niya dahil ayoko maiwan mag-isa ang kapatid ko. Ngunit ang sabi niya kumuha na siya ng private nurse. Ate, sige na, sumama ka na kay Doktora para makapagpahinga ka at saka ka bumalik na lang bukas dito. Aantayin kita. Nakangiting sabi pa nito. Lumapit naman ako sa kanya. Hinaplos ang pisngi niya. Babalik din ako at magdadala ako ng paborito mong pagkain. Pangako ko yan. Huling sad ko bago sumama kay Doktora. Tahimik kami. Naglalakad si Doktora sa hallway papunta sa kondo niya. At ako'y nakasunod lamang sa likuran niya. Ngunit nagulat pa ako sa bumungad sa amin nang pagbuksan niya ako ng pinto at ramdam ko rin ang miski siya ay nagulat sa nakita. Stop the music, all of you.
malakas ang sigaw ni Doktora. Kaya agad namang natigil ang pagtugtog. Napatigil din ako at nagtago na lang sa likuran niya. Ngunit nakilala ko pa rin kung ano nangyayari sa harap dahil sa onting espasyong natitira. Bakit ba dito kayo nagpa-party sa kondo ko? You are so mean. Mataray na sagot ng babae na maikli ang buhok at naalala ko. Isa siyang sikat na artista dahil napanood ko ang ilang teleserye at commercial na ginampanan niya. Bettina Arteza, we are trying to surprise you dahil sa pagbubukas ng bagong branch mo ng ospital. What? Aramdam ko ang pagtataka sa boses si Doktora. Babe told me na successful ang pagbubukas ng bagong mong ospital at dahil hindi naman kami busy, Alden suggested na magpa-party sa kondo mo habang mahabang paliwanag nito at pumulupot sa pamilyar na lalaki. Nanlaki naman na mata ko na makilala siya. Siya yung masungit at gwapong lalaki na nakabangga ko kanina sa ospital. Wala naman akong binuksan na bagong ospital, Kuya Alden. Usan ni Doktor at nakita ko pa na tigilan ang lahat. I saw how the man arched his brow. Oh, my bad. I thought you opened a new hospital. It's okay, guys. Tulong na lang natin yung party. Sayang naman, pagpunta natin dito. Bibong singit ng kulay abong buho kaya wala nagawa si Doktora kundi mapabuntong hininga. Tsaka bumaling din to sa akin. Let's go, Ali. Huwag mo na lang silang pansinin. Sambit ni Doktora at hinila ako papasok kaya agad naman silang natigilan. At tinignan ako. Ngunit buti na lamang, nakapasok na agad kami sa isang silid at hindi na nga sila nakapagtanong. Dito ka muna at lumabas ka na lang kapag tapos na ikaw makapag-ayos. Aniya at lumapit na sa closet. Here, ito ang susuotin mo. Bigayan sa akin isang pajama t-shirt sa undergarments at pagkatapos ay ituro sa akin kung saan ang banyo, lumabas na rin siya. Natapos maligo at mag-ayos, agad kong sinunod ang sinabi ni Doktora na lumabas. Ngunit na makalabas ako ay nakuha kong atensyon nilang lahat kaya nahiya ako napatungo. At na makita ko si Doktora ay lumapit agad ako sa kanya. So, who is this beautiful girl, Carmina? Biglang tanong ng isang lalaki na may magkaibang kulay ang mga mata. Ang isa ay berde, samantalang isa naman itim, kaya namang haakong pagmasan ito. Interested, huh? Nangaasar na sabi naman ang isa nilang kaibigan at biglang nanlaki ang mata ko na makilala siya dahil siya yung artista na crush to crush ko dati. Pero matagal bago ulit siya bumalik sa pag-artista dahil sa pagkawala nito ng ilang taon. Alfred, baka nakakalimutan mong may asawa ka na. I am just curious and besides, I'm loyal to my wife. Nakangiting sagot ito at pinakita ang singsing niya. How about you? Still playing girls, Alfred, ha? Why don't you settle and be contented? Balik na asar naman ito. I don't play girls anymore and I'm already contented but I cannot settle for now and you know why. Nakangiting tugon ito ngulit napansin ko ang lungkot sa mga mata niya. And besides, I'm busy with my career. Ang hirap kaya maging artista. Ikaw, di ba, hindi ka naman niya mahal, so hindi niya natuloy ang sasabihan ng bigla magsalita ang lalaking katabi ni Doktora. Stop it, you two. Saway niya at saka bumaling kay Doktora. Mind introducing her to us, Mina? Doktora smiled sweetly. Thanks, Brennan, sa pagsaway sa dalawang maingay na yan. Then she looked at me. Guys, by the way, this is Alicia, my friend. Nice to meet you all po, mga kuya. Pilit ng iting body ko dahil naiilang ako. Kuya? Tanong ng isa pang mahiwa sa kilay at parang hindi niya matanggap na tinawag ko silang kuya. Do we look like old to you? Naiinis sa tanong nito kaya agad naman ako napayo ko. We are only 20 plus. Well, malapit na mag-30 but we still look young. Dahilan niya pa. Relax, bro. Natatawang awat sa kanya na isa sa may berdeng mga mata. Sorry po. Paumanhin ko na lang dahil parang na-offend ko talaga siya sa pagtawag ng kuya. Ano ba, Carlo? Tigilan mo nga pag-iisip, bata mo siya na. Dahil matanda ka naman na talaga. Saway naman ni Doktora. Stop arguing all of you. At mabuti pa kumain na lamang tayo. Dumagundong ang baritonong boses na lalaking sa pagkakaalam ko'y Alden ang pangalan. At matapos niyang sabihin niya, nagpauna siya maglakad papuntang mesa kasama ng girlfriend niya. Habang kumakain, hindi ko maiwasan mailang dahil para nilang pinagmamasan ang lahat ng kilos ko. I know she's beautiful but stop staring at her dahil naiilang na siya sa inyo. Saway ni Doktora na mapansin niya rin ang paniniti nila sa akin. Yeah, you're right. She's beautiful.
Mata rin nasaan pa ng girlfriend ni Alden na sa pagkakaalam ko Bettina ang pangalan. But she looks so naive and weak woman. Agad naman ako napaiwas ang tingin at nagsalubong ang paningin namin ng lalaki may berdeng mata. The man with green eyes smiled at me. But you know, you can be a model because of the beauty you have and even be an actress. Umiling ka agad ako. Hindi na po. Don't worry. This old man here can help you because he is a fucking director anyway. He can make you a star. Pilit niya pa tinurong lalaki na galit dahil tinawag kong kuya na sa pagkakaalala ko ay Carlo ang pangalan. I am not an old man, asshole. Sagot nito at bumaling sa akin. But he is right. You're beautiful. Madali kang sisikat kung papasok ka sa industry ng pag-artista o pagmamodelo. Hindi na po talaga at saka sa palagay ko po, hindi ako nababagay sa industriyang yan. Magarang nasaod ko. Iniiwasang mabasto sila sa pagtanggi ko sa magandang offer nila. He shrugged his shoulder. Okay, if you say so. But you can just call me if you change your mind. I'm willing to help. Tumango na lang ako bilang pagtugon. Here, kumain ka ng marami, Ali. Huwag mo na lang pansinin ang mga yan. Saan ni Doktor at talagyan pa ng pagkain ng plato ko. Napangiti naman ako. Salamat po. Hindi siya baby Mina. Can't stop babying her. At ayan mo siyang kunin ang gusto niya. Masungit na saway ni Alden kaya nahihiya, napatungo na lamang ako. Samantala, nanghingi naman ng paumanin si Doktora sa akin dahil sa tura ng kapatid. Maya-maya pa'y nagsimula na silang mag-inuman at di naman ako makasabay dahil hindi naman ako umiinom kaya tahimik lang ako sa isang tabi at kumakain ng pulutan nila. Here, inumin mo. Biglang lapit sa akin ni Alden at iniabot sa akin ang baso na may damang kulay bulong inumin. I quickly shook my head. Hindi po ako umiinom ng alak, kuya. Hindi ito alak, juice lang to. Pilit niya at saka uminom sa baso na yon. See? It's just juice. Hindi ka malalasing dyan. Kaliwanag niya pa kaya't napatango na lamang ako at kinuha ang baso. Salamat ko. Tugon ko at tinabi ang baso sa gilid ngunit nagtaka ako na hindi pa rin siya umalis at parang may inaantay. Bakit po? Inumin mo muna yan. Seryosong saan ni Alden sabay turo niya sa baso. Kaya wala naman ako nagawa kundi inumin yon dahil mukhang hindi siya aalis hanggat hindi ko nang inuman yon. Nang mainuman ko yon agad naman siyang umalis at nagpaalam ng pupunta sa girlfriend niya. Maya-maya pa na maubos ko nang naibigay na juice ni Alden ay unti-unti ako nahihilo at nakakaramdam ng init. Nang sinubukan kong tumayo ay matumba-tumba pa sana ako kung hindi lang may sumalo sa bewang ko kaya't napatingin ako rito. At nakita ko naman si Alden. Kuya, nahihilo po ako. Matapos kong sabihin yon, ginala kong paningin ko sa buong paligid upang hanapin si Doktora. Kahit anong labang paningin dahil sa pagkahilo, nagawa ko pa rin masalain si Doktora. Ngunit nakatungo naman ito sa isang mesa, katabi ang girlfriend ni Alden na wala rin malay tulad ni Doktora. Samantala, ang mga lalaki nagpapakilala naman sa akin ay nakasubsob na sa mesa at ang iba'y nakahiga pa nga sa sahig. Base sa nakikita ko, lahat sila'y lasing na lasing. Naramdaman ko naman ang pagbuhat sa akin ni Alden at paglalakad nito. Maya-maya pa naramdaman ko rin ang paglapat ng likod ko sa malambot na higaan. Kuya, ang init po. Bulong ko na mahiga niya ako sa kama. Pwede po bang lakasan yung aircon? Utos ko rito ngunit imbes sa sundin, yumuko ito. Malakas na ang aircon. Malumani na sambit pa ni Alden pero ramdam ko ang intensidad noon. Nadama ko ang mainit niyang palad na pinunasan ang namumuong pawis sa noo ko. You're just in heat. Po? Natutuloy yung tanong ko at hindi na mapalagay dahil sa init ng darama. I felt my thigh, the wetness. His touch is like burning me and it caused an unfamiliar sensation. When I gaze at his red lips, it's like tempting me to kiss it. Mali ito ang nangyayari sa akin. I said, you're just in heat at alam ko kung anong makapagpapaalis dyan. Mahinang sabi niya at hindi ko inaasahan sa munod niyang ginawa dahil bigla siyang pumatong sa akin at itinaas ang lilay ng damit ko. Pilit ko naman pinapagilan ang tuloy niyang pagtaas sa damit ko. Kuya, ano pong ginagawa ninyo? Pero imbes ay tila hinaplos niya ang paglalakad na kalad tad na tiyan ito dahil sa ginagawa niya ay lalo lang ako nagiinit. Kuya, parang awa niyo na po. Itigil niyo na po ito. Ngunit imbes pakinggan ang daing ko,
Sinunggaban niya ako ng halik at pilit binubuksan ang bibig ko. Ngunit nang hindi ko yung binuksan, ay lumayo siya. "Open your mouth, baby." Bulong niya at kitang-kita kong pagnanasa sa asul niyang mga mata. Tila iyon nagbabaga at handa akong tupukin. I always fear that look and run when I see that, but I cannot fear it now when I see it in his eyes. The eyes full of lust. Find the beast, Alicia. Udyo ko sa sarili nang umiling ako. Kita ko ang pagtiim ng bagang niya. Maritong ginagawa natin, Kuya Alden. My girlfriend ka na at wala tayong relasyon. Pigil ko sa kanya at tinakpan ang labi ko. He grinned. I'm in heat and no one can resist me to take you. Pagkatapos yung sabihin niyon, hinawakan ko ang kamay ko na nakatakip. Sa labi ko, tinaas ito sa ibabaw ng ulo ko. Tsaka muling sinunggaban ang labi ko. And he devoured me like a wild beast. Stop! Pigil ko ng pinakawalan niyang labi ko at sinimulang halikan ang leeg ko. Ramdam ko rin kung paano niya ako nilalagyan ng mga marka roon. I tried to fight but my body is not cooperating. I can't, baby. Sagot niya at sinimulang haplosin ang katawan ko, pababa. At nang marating na ng kamay niya ang pinakamasailang parte ng katawan ko, tuluyan na ako nawala sa katinoan. At dahil sa init na nararamdaman ko sa aking katawan kanina pa, nagpadala ako sa ginagawa niya. Sa gabi ngang iyon, nawala ang isang pinakaiingatan ko na dapat ibigay ko lamang sa aking magiging asawa at hindi sa lalaking itong kakikilala ko lamang. Mga hayop kayo! Nagising ako dahil sa isang napakalakas sa sigaw. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko doon si Batina at Doktora sa may pinto. Kakapasok lang na pitong kaibigan ni Alden. What the fuck, Alden? Galit na sabi naman ang isa nilang kaibigan. Kaya't napatayin ako sa katabi ko at laking gulat na si Alden ito na ngayon kakagising lang. What is your problem, guys? Nakapikit itong sabi at sumiksik sa akin na hindi ko namalay na kayakap na pala sa akin kaya mabilis ako nagpumiglas at tumayo na. Takipang kumot doon na siya napamulat. Gulat na napatingin sa akin. Ali! Gulat na tawag ni Alden sa akin at tumingin siya sa may pinto. Bettina! Tawag ni Alden naman sa girlfriend niya na ngayon ay umiiyak na. Agad naman, sumugod sa akin ang babae at pinagsasabunutan ako at saka pinagkakalmot. Malandi kang babae ka. Saad niya habang patuloy akong sinasabunutan. Samantala ako'y nanatiling dinedepensahan ang bawat pagsugod niya. Natigil lang iyon nang biglang may dumating na matandang babae kaya agad tong napaliw sa akin. Ang girlfriend ni Alden. Alicia's POV. What's happening here? Nagtatakang tanong ng lola ni Alden at walang sumagot. Tumingin to sa amin dalawa ni Alden. Kaya napayo ko na lamang ako. Kayong dalawa, mabihis kayo pagkatapos tumapas kayo, mag-uusap tayo. Yes po, lola. Magalang sagot ni Alden sa matandang babae. Nang matapos sumagot si Alden, ay bumaling ito kay Labetina, doktor at sa pitong kaibigan nila Alden. Kayong lahat, lumabas kayo ngayon din. Galit na sabi nito kaya walang nagawa ang mga ito kundi sumunod. Bilisan ninyong tilalwa. Baling nito sa amin. Pagkatapos umalis na. Nang kami na lang dalawa, pinilit kong tumayo kahit masakit pa ang katawan ko dahil sa pagsugod sa akin ng girlfriend ni Alden. Pero mas masakit yata ang gitnang parte ng hita ko kaysa kalmot at sugat na tamo ko. Napagdesisyonan kong pumunta sa may banyo pa magbihis na biglang may humawak sa braso ko. Ano po yon? I said, suppressing my emotion. Ang lahat ng ginawa natin kagabi, sabihin mong ikaw may kasalanan. Sabihin mo, inakit mo ako kaya nangyari to. Sabi ni Alden, kaya hindi ako makapaniwala, tiningnan siya sa wides. Inakit? Hindi ko na napigilan ilabas ang galit sa tining ko dahil sa sinabi niya, dahil parang ako lang gustong palabasin niyang may kasalanan sa lahat na nangyari. Gago ka ba? Ikaw ang lumapit sa akin at pinigilan pa kita, pero anong ginawa mo, tinuloy mo pa rin. Hindi ko na napigilang murahin siya at ramdam ko ang pangingilid ng luha ko. Parehas tayong mali dito, kuya, tapos ako lang palalabasin mo na may kasalanan. Nanggigigil na sambit ko, pero nagulat ako nang hawakan niya ang panga ko. Kung ayaw mong masaktan, sumunod ka na lang. Seryosong saan ni Alden. At kita ko ang galit sa asol niyang mga mata. Anong karapatan niyang magalit, ha? Sino ka ba para sundin ko? Galit na sabi ko, tinulak siya pagkatapos ay nagmamadali akong pumasok ng banyo. Nang makapasok na ako ng banyo, ay nilabas ko ang kanina ko pang pinipigil ang luha. Napaupo ako sa sahig ng banyo at humagulhol.
Hiya at panidiri ang nararamdaman ko sa aking sarili ngayon. Sising-sisi ako na ginawa ko ang bagay na yon at may kasintahan pang tao. Pagkatapos kong maligo, humarap ako sa malaking salamin na nasa kwartong to, pero agad akong natigilan na makita kong katawan ko. Punong-puyo yun na napakaraming pula. Kiss mark! Kaya nagdesisyon ako magsuot ng pajama at t-shirt na nakita ko sa closet, pero sadyang hindi sapat iyon para pagtakpan na nasa leeg ko. Wala naman ako nagawa kundi ilugay ang umaalan na mahabang buhok ko upang kahit papaano ay matakpan iyon. Nang makalabas ako ay nakita ko mga kaibigan at kasintahan ni Alden sa may sala. Ngunit nang makita ko ng girlfriend, inirapan ako nito. Let's go, Carlo. Bago ko pa masabunutan ulit ang malanding babaeng yan. Mataring na sambit ito na agad namang sinunod ni Kuya Carlo. Samantalang ako'y napayoko na lamang dahil sa kahihiyan. Nasa kwarto sila ni Mina kaya mabuti nang pumasok na tayo doon. Biglang sabat na sa pag-aakala ko ay Brennan ang pangalan. Pumasok kami sa isang silid at nakita ko doon sila. Mabuti nandito ka na. Bungad sa akin ng matanda at naigala kong paningin ko, nakita ko si Doktora at si Alden. Maupo ka. Sambit niya na agad ko namang sinunod at tumabay kay Alden dahil ayun lang naman ang makating upuan. Here! Pirmahan niyo na lang at ako bahala mag-asikaso. Biglang sabat ni Kuya Brennan at tinilapag sa mesa isang papel. It is a marriage contract at gusto ko pirmahan ninyong dalawa yan. Paliwanag ni Lola, kaya agad naman ako napatutol. Hindi po maaari. Sigunda ko agad. Mas mabuti pa pong mamatay ako kaysa makasal sa halimaw na yan. Kung ngayon wala akong pagpipilian kundi sapilitan kayo ipakasal. Malumanay na sabi pa nito. Kung ayaw ninyong pirmahan yan, pues, humanda kayong harapin ang consequence. Sabi nito at tumingin sa katabi ko. Ikaw, Alden, oras na hindi mo pirmahan, iyan, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa posisyon bilang CEO at sisiguraduhin kong hindi ka makakatanggap ng mana. Huwag na huwag mo rin akong yayabangan sa ibang business mo dahil kayang-kaya kitang pabagsakin. Wala ka pa sakaling kigan ko, apo? Pero Lola, kukontra dapat si Alden, ngunit hindi nito natuloy. Ang sasabihin nang biglang magsalita ulit ang matanda. Walang pero-pero. Malinaw ang sinabi ko at ikaw. Baling nito sa akin at napapitlag naman ako dahil sa uri ng tingin niya. Makukulong ka. Oras na hindi mo yan pinirmahan. Dahil inireklamo kita na hindi ka nagbayad sa ospital at ititago kong kapatid mo. Banta nito sa akin. Kaya natigilan naman ako. Doon na ako bumigay sa sinabi niya dahil hindi ko na kaya pang pigilan ang pag-alpas ng luha ko. Ano pong ibig sabihin ninyo? Malaki ang bayaran ninyo sa ospital. Hindi naman yata lingid sa kaalaman mo na ang private hospital na yon iha samantala. Ang kapatid mo naman ay nasa ibang bansa para doon ipagamot kaya kung ayaw mo makulong, pumayag ka na sa deal ko. Turo niya sa papel. Tsaka hindi ka nalugi. Dala ko pang gagasos para ilibing ang nanay mo. Tsaka libreng pagpapagamot sa kapatid mo kaya pirmahan mo na yan. Seryosong sabi pa nito. Mawalang galang na po pero bakit po gusto niyo kaming ipakasal ng apo ninyo? Nagtatakang tanong ko, dalanda niya ng tagalan ng manang apo niya at tanda na niyang ipakulong at itago ang kapatid ko kung sakaling hindi kami pumirma ng halimaw niyang apo. Siyempre lang naman, dahil ngayon palang alam ko nang nabubuo na sa sinapupunan mo ang unang magiging apo ko sa tuhod. Nakangiting sabi nito at sumulyap pa sa tiyan ko. Dola, isang beses lang po may nangyari sa amin kaya imposible may nabuo agad. Paliwanag naman ang katabi ko. I hate and regret that night with her. Isang beses lang ba? Nakailang rounds ba kayo? Nakakalokong tanong nito. And you hate and regret that night? But you almost covered this woman's neck with your kiss mark. Talaga bang hindi mo nagustuhan? Namulan naman ako at napahawak sa leeg. Samantala yung katabi ko ay biglang naupo. Lola, stop it! Nauutal na kasaway nang takatabi ko sa lola niya. Chagrined. Okay, I stop. So, let's go back to your marriage contract. Ano pang hinihintay nyo? Pipirmahan nyo? O parehas kayong madedehado? Fine, but how about Bettina? Naiinis pang sabi ni Alden. Eh diba, nakipaghiwalay na siya sa'yo? Tugon ng matanda. But I rather not want to be with Bettina than to this lot girl. Kontra pa ni Alden. Kaya hindi ko napigil na magsalita. Parang gusto din naman kitang kasama eh. Singhal ko rito. Shut up! Galit na singhal nito sa akin, kaya inirapan ko na lamang siya. Tumigil na kayong dalawa at pirmahan nyo na yan. Galit na saway nito sa aming dalawa. Ang halimaw na Alden ang unang pumirma
At labagman sa kalooban kong pirmahan iyon, ay pumirma pa rin ako dahilan para mabigyan ng maayos na libing si nanay at mapagamot ang kapatid ko. Hindi ko napigil ang tumulong luha ko habang pinipirmahan iyon. Hindi ko inaasahan na ganito ako'y kakasal. Congratulations, couple! Nakangiting bati sa amin ni Attorney Brennan, ngunit walang emosyon ko lamang siyang tiningnan. Samantalang katabi ko'y tahimik lamang. Sige, mauna na ako sa inyo at aasikasuhin ko pa ito. Akala ko aalis na siya, ngunit lumapit pa ito sa akin at naramdaman ko ang mainit na hininga niya sa tenga ko. I hope your beauty will able to tame the beast. Habang naguguluhan dahil sa huling sinabi ni Attorney Brennan, nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin. Welcome to the family, Iha, sabi ni Lola. Halata sa boses ang saya. Balang araw, pasasalamatan niyo akong dalawa dahil sa ginawa ko. Dagdag pa nito at niyakap naman si Alden na parehas ko'y tahimik. Pagkatapos noon, hinatid ako ni Lola sa guest room para makapagpahinga kaya hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising lang ako na may narinig akong kumakatok kaya napabalikwas ako at pumunta sa pintuan para pagbuksan ito. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ko sa katulong na kumatok sa pintuan. Ma'am, pinapasundo po kayo at pinagbibili na suotin niyo ito. Sabi nito sa akin at binigay ang puting dress na hawak nito. Nakita ko rin may kasama siyang magandang babae. Siya po ang mag-aayos sa'yo. Sige po, salamat po. Maganang nasabi ko. Na nasa kwarto na kami, titig na titig sa akin ang babae. Sigurado ka bang kailangan ka pang ayusan? Ay, ang ganda mo na. Suklayin lang ata kita, tagyan ng pulboy, okay na eh. You have a natural beauty. Saan niya at saka ko pinasadahan ng tingin. Pero nang dumapo ang tingin niya sa leg ko, ay nag-init ang pisi ko. Aha, I know why you need makeup. She smiled sweetly. By the way, my name is Duna, your husband's cousin, Alicia po. Ani ko rin napilit ng ngumiti. Pinapasok niya naman ako sa banyo at pinaliko. Matapos yun, pinasot niya sa akin ng isang white off-shoulder gown. Grabe, ang gandang babae naman. Ang swerte sa iyo ng halimaw kong pinsan. Daldal niya at saka na ako pinaupo sa upo na nasa harap ng malaking salamin. Tsaka sinimulang ayusan. You know what, Kuya Alden might be a beast in the eyes of the people, but I promise you if you tame him, you can see his soft side that everybody wants to see. But unfortunately, only Mina, his sister, and his mom can only see that dahil sa kanilang dalawa lang naman lumalabas ang soft side ni Kuya Alden. Nagtataka naman ako kay Bettina, sa girlfriend niya. Aren't you his soft and loving boyfriend? She grinned. Oh no. Even Bettina cannot tame the beast inside Kuya Alden. Saad niya at nilagyan ng pulang lipstick ang labi ko. Hindi naman talaga gusto ni Kuya na makarelasyon ng babae. Sadyang gusto lang talaga ng mommy niya. But Lola is against it because she discovered that Bettina is cheating and Kuya is being blinded because he don't want to disappoint his mom. Pinatayo niya ako para lumapit kami sa isang full body mirror. Halos hindi ko nakilala ang itsura ko dahil napakaganda. At disente kong tingnan dahil sa ginawa niyang pag-aayos sa akin. Wala na rin ang mga pulang marka sa leeg ko. Kaya nakalantad ang leeg ko'y ayos lamang. She smiled. You are perfectly beautiful, puri niya. You behold the goddess beauty and I will guess that you will catch everyone's attention in the party. But I don't want attention. Lumabas na rin kami at agad kaming inihatid ni Kuya Guard sa isang malaking mansion. Welcome to the mansion of the Ramsay family. Ani ng katabi ko at pinagbuksan naman kami ng pinto ng gwardya para makababa. Mauna na akong pumasok dahil baka pagsabay tayo matakpan ang beauty ko. Mira na nagpakunot ng noo ko. You know, if I am a man, I will probably court you. Pagkatapos yung sabihin yun, pumasok na siya. Maya-maya pa, napagdesisyonan ko na rin pumasok, ngunit nagulat ako nung pagkapasok ko'y bumungad sa akin na napakadaming tao. Akma, dapat ako nga atras para lumabas na lang nang biglang may humawak sa baywang ko ng pag-atras ko. Kaya napatingala ako sa kanya. Alden? Sambit ko. Baby. Nakangising sabi nito kaya't napabaang naman ako dahil sa tinawag niya. Naputol ang pagtitingin na namin nang biglang magsalita ang pamilyar na tinig. Iha! Naagaw ang pansin ko nang bigla akong tinawag ni Lola. Come here! Nakangiting sabi niya pa kaya akma na dapat ako nalapit nang biglang hinapit ako ng lalaking nasa tabi ko na hindi ko namalay na sa bewang ko pa pala ang mga braso. Sabay tayo.
Bulong niya at masinigpitan ang pagkakahawak ng bewang ko. Kaya wala ako nagawa at sabay kaming lumapit kay Lola. Everyone, pagkuha niya sa atensyon ng lahat na makalapit kami. This is Alicia Mendez Ramsey, the wife of my first grandson, Alden Ramsey. Nakangiting sabi nito sa lahat. Woo! Congrats! Nangungunang bati sa amin ng mga kaibigan niya. Grabe, susunod ka palang ikakasal kay Kyle, sabi pa ni Alfred. Nakakagulat, kakapakilala mo palang sa kanya sa amin kahapon, ngayon asawa mo na. Biro naman ng pagkakaalala ko'y Kyle ang pangalan. Shut up! Masungit na saway nito sa kaibigan. By the way, where's Carlo? Wala ata siya. Na malamang sinasamahan nun sa Bettina. Tago naman na may kulay berdeng mata at saka siya bumaling sa akin. Hello, Mrs. Ramsey. I want to formally introduce to you. I am Acerton Collin, and it's a pleasure to meet you again, but I'm just sad that you are already married. Nagbabalak pa naman sana kung ligawan ka. Nagulat ako dahil sa pagtatapat niya. Shut up, dumbass. You will just add her to your collection. Masungit ng kontra na sa pagkakaalala ko, Kyle ang pangalan. Hi, I'm Kyle Wilson. Alicia po, pilit ng ngiting pakilala ko. Sasagot pa sana siya nang tingnan niya siya ni Alfred. Nice to meet you again. Natulala naman ako dahil ito ang pangarap ko dati. Dati pangarap ko lang na makita siya sa personal at malapitan. Ngayon natupad na iyon. Crush! By the way, I am Alfred Ford. Pakilala nito at nilahad ng kamay nang akma ko na iyong aabutin. Biglang tinapik ni Alden ang kamay ko. Kaya ako natnoo ko siyang tinignan. Siloso eh. Asar naman, ng lalaking kulay ubo ang kulay ng buhok. By the way, Mrs. Ramsey, nice to meet you again. Nakangiting sabi nito. Nice to meet you din ulit, sir. Pilit ng ngiting body ko din. Na, you can call me Alfred. Hindi na ako makikipagkamay sa'yo dahil masyadong silosong asawa mo at sa tingin ko, malahalang magbabakod ang gagawin sa'yo ni Alden dahil siguradong maraming lalapit na lalaki sa'yo dahil sa ganda mo. Dagdag niya pa, at nakita ko naman sinamaan siya ng tingin ni Alden. Alden, your mom is waiting for you with Carmina. Saan niya at bumaling sa akin. Hi again. I bet you already know me, but I just want to introduce myself again for formality. I am Attorney Brennan. Pakilala niya at tinanguan ko naman sa kangitian. Let's go. Kailan pa nating puntahan ang table nila, Mom? Sabi ni Alden at tinila ko ngunit papunta sa table ng mommy niya, pinanlamigan ako ng kamay. Nang makarating kami sa table na sinasabi niya, nakita namin isang maganda at makinis na babae na kahawig ni Doktora at Alden. Good evening, Mom. Bati ni Alden sa magandang babae na nasa tabi ni Doktora na sa tingin ko kasing edad lang ni Nanay. Katulad ni Doktora at Alden, may asul din tong mga mata. I see, kamukhang kamukha ka ng ina mo. Mataring na sabi nito at mas pinakatitigan ako. And I bet kaparehas ka rin ng ina mo na isang marandi. Pangi-insulto pa nito. Hindi po totoo yan. Hindi niyo po kilala ang nanay ko. Pilit naman lumanay na sagot ko dito kahit na gusto ko na siyang sigawan. Kilalang kilala ko ang nanay mo and I hate her. Sarkasik kong sambit nito at makikita ang galit sa asul ng mga mata. Ha! Excuse me. I lost my appetite. Biglang sabi nito at tumayo. Just sit and don't go anywhere. Sabi ni Alden at sumunod sa mommy niya. Kaya wala ko nagawa kundi umupo at intayin siya. Here! Nagulat ako nang biglang nagsalita si Doktora. Binigay sa akin ang platong may lamang pagkain. Salamat po, ani ko. Alam mo gusto ko magalit sa'yo, pero hindi ko alam kung bakit di ko magawa. Siguro dahil alam kong wala ka namang kasalanan, paliwanag niya. Patawad, Doktora. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Sambit ko at pinigilang mapaluha. I know, but for now aalis muna ako dahil may kailangan akong asikasuin sa ibang bansa. At sana pagkabalik ko'y makita ko na kayong masaya ni Kuya. Nakangiti ang sambit nito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na rin si Alden at umupo sa tabi ko. Mahaba pa naging party, di ko naman magawang magreklamo kahit naantok na ako. Let's go, sabi ni Alden nang matapos na ang party. Nagpauna siyang maglakad. Kaya wala ko nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nang makarating kami sa sasakyan, sumakay agad siya kaya't sumakay na rin ako dahil alam ko, di niya naman ako aalalayan. Pero hindi pa man ako nakaka-seatbelt, bigla niya na itong pinaandar nang mabilis. Kaya nataranta naman ako nagsuot ng seatbelt. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Magalan mo nga ang andar? Naiinis sa saway ko sa kanya. Sasakyan ko ito kaya huwag mo akong papakialaman.
Tugon ito at mababakas ang galit sa boses nito, kaya hindi na lang ako nagsalita para hindi nila mala ang away namin. Napansin kong parang gubat ng dinaraanan namin dahil sa matataas na puno, hanggang sa huminto kami sa mataas na gate na kusang bumukas para patuloyin kami. Agad namang muling umandar ang kotse na makapasok ito. Nasilayan ko ang mansyon. O mansyon pa bang matatawag to dahil para sa akin? Parang tong palasyo na napapaligiran na nagtataas sa mga puno. And don't wait. May to open a door for you because I am not your driver. Baba. Saad ni Alden, saka bumaba. Sumunod naman ako habang abala pa rin sa paglibot ng paningin ko sa buong paligid. Na makapasok kami, lalo ko namang ha. Sobrang ganda. Ang mansyon na ito'y malapalasyo, ngunit ang nakatira naman, halimaw. Dahil abala ang mata ko sa pagtitingin, hindi ko namalayan. Nakarating na kami sa isang lumang pinto. Nakita ko may kinuha siya sa bulsa niya at sa palagay ko. Susi yun ang mabuksan ito ay nakangising bumaling siya sa akin. Welcome to your new room, my wife. Nakangiting sabi ni Alden, ngunit biglang nawala ang ngiti niya. Simula ngayon, dito ka na matutulog. Ilibot ko ang buong paningin ko sa kwarto. Sa bodega? Oo, nakangising sabi ni Alden ulit. Don't you like it? Nakakalokong tanong niya. Pero, hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang bigla, hawakan niya na mahigpit ang pangako. Walang pero, bahay ko ito kaya ako masusunod. Sigaw nito sa akin at marahas akong pinitawan. Pasok, sabi niya. At tinulak ako papasok. At na makapasok ako'y agad niyang isinarang pinto. At narinig ko pa ang pagkakakandado noon. Kaya wala ako nagawa kung hindi, ilibot na lang ang paningin at maghanap ng mahihigaan. At dahil bodega ito, marami itong karton. Kaya kinuhi ko ang nakatuping karton at nilatag sa maduming sahig ng bodegang ito. At naisip na bukas sa bukas, lilinisin ko ito. Sa paghinga ko, hindi ko napigilang tumulong luha ko. Hindi ko maiwasang maisip na mas mabuti pa sana na pinili ko na lang tumira sa may lansangan kaysa tumira at makulong sa bahay ng halimaw. Nagising ako dahil sa malakas na kalampag at kahit inaantok pa ay minulat kong aking mga mata at ayon ang halimaw kong asawa na nasa nakabukas sa pinto at patuloy kinakalampag ang pintuan para magising ako. Hoy babae, gumising ka na dyan at paghandaan ako ng pagkain. Galit na siyaw nito. Sige! Sagot ko na lang dahil natatakot ako na baka sakmalin na naman ako nito. Na makalabas ako at saka ako nang napansin ng mga guards na naggalat sa bawat sulok ng bahay. Bakit ang dami atang guards? Tanong ko. Para masigurado ko na hindi ka makakatakas. Nakangising sabi ni Alden at tumakit sa hagdan kaya hindi ko na siya sinundan at sinimula na lang magluto. Pagkatapos ko magluto, sakto pagpasok namin siya at naupo. Maupo na rin dapat ako nang biglang pigilan niya ako. Tapos ka na bang maglinis? Tanong niya. Ha? Nagtatakang tanong ko rin. Yeah. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo na bago ka makakain, kailangan mo munang linisan ang buong bahay maliban sa kwarto ko. Bawal kang pumasok doon. Paliwanag ni Alden. Ano? Gago ka ba? Hindi ko napigilan sigawan siya. Kaya nagulat ako nang bigla niyang paluin ng malakas ang bibig ko. Kaya napapatras ako sa lakas noon. Sa susunod na murahin at sigawan mo ko, hindi lang yun ang matatanggap mo. Banta niya sa akin. Nagkakaintindihan tayo? Oo. Nauutal na sagot ko. Good. Now maglinis ka na. Sabi niya kaya wala ko nagawa kundi linisin ang buong bahay kasama ng bodega para naman may malinis na ako matutulugan mamaya. Tapos na. Sabi ko matapos kong linisin ang buong bahay. Pero hindi ni Alden ako napansin. At nilagpasan lang ako kaya dumiretso ako sa mesa upang kumain. Ngunit nagulat ako ng konting kanin. At ulam na lang ang nasa mesa. Gusto ko ba magreklamo, hindi ko na lang ginawa dahil tiyak na masasaktan lamang ako. By the way, yan na lang ang natira dahil nagutom ang mga alaga kong aso. Paliwanag ni Alden na hindi ko na malayan na sa kusina pa pala siya. Huwag buong susubukan magluto ulit dahil malilintikan ka sa akin. Banta niya pa kaya wala na ako nagawa kundi tumahimik at kainin ang tira kong kanin at ulam. Ang mga ganong pangyayari nagpatuloy. Naglinis muna ako bago kumakain. Minsan may tira pa kahit konting pagkain at madalas naman wala kaya wala ako nagagawa kundi tiisin ang gutom. Ayos lang naman sa akin na magutuman ako dahil sanay naman ako dati noong nasa lansangan pa ako. Pero hindi ko kaya yung pananakit ni Alden sa akin dahil sa tuwing may nagagawa akong mali o hindi niya gusto, sinasaktan niya ako.
Binalak kong tumakasalang at magpalaboy-laboy sa lansangan ulit. Pero lagi niya ako nahuhulit pagkatapos. Kinukulong niya ako sa bodega. Alicia's POV. Wala ka na ba talagang alam kung di ka bobohan? Sigaw ni Alden nung di ko sinasadyang matapon sa mga papeles niya ang kape na dapat ibibigay ko sa kanya. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Nanginginig na usal ko at yumuko. Pero naramdaman ko ang pagtayo niya at sa kanya hinawakan na mahigpit ang pangako. Look what you've done, woman. Napaluha naman ako dun sa mas humigpit ang pagkakahawak niya sa pangako. Lick it until it clean. Nagugulat akong napatingin sa kanya. Ano? Are you deaf? I said lick the spilled coffee on the table until it cleaned. Malakas ang sigaw ni Alden na agad na nagpapitlag sa akin. Habang lumuluha, lumapit ako sa lamesa. Gamit ang nanginginig na kamay, tinukod kito sa mesa at saka yung muko at tinilabas ang dila. Mas lalo ako napaluha na simulan kong linisin ang tapong kape sa mesa gamit ang dila ko. Maya-may naramdaman ko ang paghaplos ni Alden sa ulo ko na nagpatigil sa akin sa pagdila ng lamesa. You're being a good girl, huh? Aniya habang patuloy hinahaplos ang ulo ko na parang isang aso. And because of that, I will give you a reward. Pero nagulat ako sa sumunod niyang ginawa dahil mas lalo niya akong pinatuwan at walang habas sa ibinaba na lang suot kong pajama at panty. Agad ako nagpumiglas pero mas lalong inipit niya ako. Please, gagawin kong lahat, wag lang to. Pagmamakaawa ko pero hindi niya ako pinakinggan. Bagkos narinig ko na ang pagbaklas niya sa sinturon niya. Parang awa mo. Hindi na tuloy ang sasabihin ko nang walang habas niya akong inangkin. Kinagat kong labi para hindi makagawa ng kahit anumang ingay. Nanalabo ang mata ko dahil sa dulot na sensasyong ginagawa niya. Pagkatapos, clean yourself and also clean the mess you do. Saad ni Alden at iniwan ako. Naluluha namang inayos ko ang sarili ko. Nilinis ko muna ang kalat sa mesa bago ko pumunta sa banyo at linisin ang sarili ko. Nang tumingin ako sa harap ng salamin, sa harap ng banyo, kitang-kita kong bakas na pagiging marahas ng asawa ko sa akin. Kung ang iba hinahangan ng mukha ko, ang asawa ko naman, kinasusuklaman to, na parang isa yun sa nakakadiling mukhang nakita niya sa tanang buhay niya. He always gripped my jaw tightly, slapped my cheek. When our eyes met, I see the burning anger in his eyes. I guess he badly hates his face. When I lower my gaze, I saw a lot of bruises and wounds in my body. Some of them are fresh but most of them are not. Napakadami kong pasa at sugat sa buong katawan at mukha ko. Di ko malang magawang magamot ang mga ito dahil din wala naman akong pambiling gamot at bawal akong lumabas kaya hinahayaan ko na lang silang kusang gumaling. Lumabas pa ang dalawang buwan na pamamalagi ko sa bahay na ito. Tila nawalan na ako ng pag-asa makakatakas pa sa pagmamalupit ng asawa ko. Sa palagay ko ngayon wala ng silbi ang buhay ko at narito na lamang ako upang pahirapan. Ngunit nagkaroon muli ako ng pag-asa at kung dati, wala na akong balak pang tumakas, nagbago ito nang malaman kong nagdadalang tao ako. Makalipas ang isang buwan, nagplano ako kung paano makakatakas. Kinilatis ko kung saan umiikot ang bawat guard sa bahay. Inalam ko ang araw kung kailan umalis si Alden at matagal na umuwi. Hanggang sa umalis si Alden ang araw ng Sabado upang pumasok sa kanyang trabaho. At alam ko na ngayong araw na to siya madalas magtagal, umuwi. Kaya ngayong gabi na rin ako tatakas kung saan alam ko na konti lang gwardiya nagbabantay dahil halos sa oras na iyon pagod na sila at natutulog. Sumapit ang ating gabi. Tahimik ang buong paligid at tayong mahihinang hakbang lamang ang aking naririnig na makalabas ako mula sa malaking mansyon na pagmamayari ng aking asawa. For me, my husband is a beast. Kahit may gwapong mukha at matitid punong itong katawan na hinahangaan ng lahat. Para sa akin, isa pa rin siyang halimaw na patuloy inaalipin ako sa kanyang kaharian. There's no one who can tame a beast like him. Nahandaan ako naglakad at sinisigurong walang makakarinig ng yabag ko. Nakita kong isang gwardiya naglilibot sa labas ng mansyon kaya agad ako nagtago sa likod ng puno. Nang makalagpas siya mula sa akin pwesto ay agad akong nagtatakbo. May suminay na muntingiti sa akin, labi, na makalabas ako sa bakod ng mansyon. Ngunit natigil ako sa paghakbang na may humigit sa akin at niyakap ako mula sa likuran. Agad akong nagpumiglas ngunit masyadong mahigit ang matitipon ng bisig na nakayakap sa akin. Bitiwan mo ako. Parang awa mo na pakawalan mo na ako. Pagsusumamo ko at nagpumiglas ngunit mas sumigpit pa ang yakap sa akin ito. Naramdaman ko pang mainit na hininga niya sa tenga ko. Wife, why are you trying to escape from me? Aren't you tired? Tanong ng pamilyar na tinig sa akin at agad ng laki ang mata ko.
Alden, hindi ka pa rin nadadala. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad niya akong pinaharap at sinilubong ako ng malakas sa sampal na agad nagpatumba sa akin. Kahit nanghihina dahil sa pagkakasampal niya, dahan-dahan akong matras palayo sa kanya. Ngunit hinawakan niya ang likod ng ulo ko at hinilang buhok ko. Tsaka ako pinatayo. Trying hard to escape from me, huh? Sarkase ko niyang saad at pakalagkad akong ipinasok muli sa mansyon. Inuuko lang atang natanggap ng parusa kaya patuloy ka pa rin tumatakas. Nang makapasok kami sa mansyon at pabagsak niya akong binitawan kaya't napasalampak ako sa sahig. Agad naman akong gumabang palayo, ngunit pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghila sa paa ko at pagkatapos ay agad niya akong pinatungan. Marahas niyang pinunit ang damit ko at wala naman ako nagawa kundi umiyak at makiusap sa kanya na itigil na. Ngunit hindi mo lang niya pinakinggan ang mga daing ko. Dahil namahuban niyang lahat ng saprot ko ay agad siyang tumayo at nakita kong pagbaklas niya na sinturon na suot. Natigilan naman ako napatitigturon na tila hindi na ako makagalaw dahil sa takot. You are not being a good girl these past days and it's not like you deserve a punishment. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad na lumapat ang sinturon niya sa balat ko at agad naman ako napadaing. You deserve it, bitch! Nangihina akong tinakpanantian ko habang hinampas niya ako ng sinturon. Parang awa mo na, tama na. Mahinang pakiusap ko habang masaganang tumutulong luha sa pagod kong mga mata. Tama na. Pinatungan niyang muli ako. At tinawakan naman rin ang pangako kaya pilit ko yung inaalis pero mas sumigpit pa iyon. Inawakan naman rin ang pangako kaya pilit ko yung inaalis pero mas sumigpit iyon. And when our eyes met, I see the anger in his beautiful ocean eyes. He is like a beast ready to devour me. Answer me. Tatakas ka pa ba tulad ng ginawa mo? Sigaw niya pero hindi ko siya sinagot kaya muli na naman akong nakatanggap ng sampal at napasalampak ang ulo sa sahig. Naramdaman ko naman tumayo siya. Escape again at hindi lamang yan ang aamutin mo. Saad ni Alden bago ko tuluyang iwan. Samantalang ako'y nanatiling nakasalampak sa sahig habang walang saplot. Marahan kong hinaplos ang sinapupunan ko. Anak, laban lang. Makakatakas din tayo sa ama mo. Hindi alam ng asawa ko na buntis ako at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Ngayon kahit nakaubad ako sa harapan niya, hindi pa naman halatang buntis ako. Kaya habang hindi pa niya alam, tatakas ako sa pamamahay na ito. Dahil alam kong yun ang makakabuti sa amin ang anak ko. Narinig ko ang yabag ng isang tao na papalapit sa direksyon ko. Maya-may naramdaman ko ang pagtakip ng kumot sa kaubdan ko. At kahit nangihina ay minulat ko ang mata ko upang tingnan kung sinong gumawa niyon. She sighed. You know what? Naaawa ko dahil sa ginawa ng anak ko sa'yo but for me, hindi pa yun sapat para bayaran ang kasalanan na gawa ng ina mo sa pamilya namin. Nagtataka naman ako dahil sa pinagsasabi niya. At napapansin ko noong una ko siyang makita, ramdam kong malaking galit niya sa nanay ko. Kaya bago siya makaalis, sinawakan kong paa niya. Ano po ba ang nagawang kasalanan ng nanay ko sa inyo? At ganito na lamang ang galit ninyo sa akin. Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko ang pangilin ng luha ko. Do you want to hear a story, iha? Sarkase kong tanong niya. Umupo sa isang upuan malapit sa pwesto ko. Samantala ako'y pinilit makabangon sa pagkakasalampak kahit masakit pa ang buong katawan ko. They're a happy family living peacefully. Everyone is jealous because their family is perfect but one day, a beautiful witch came and destroyed them. The king of the family is bewitched and left his queen and their children to be with the witch while his family left lonely and suffering. Ang boses niya ay parang nagkukwento sa isang bata at ang batang yon ay ako. The children of the king grown up but the son of the king is very angry and wants to have a revenge until he found a child of a witch. Like the witch, she can deceive a lot of men because of his beauty. But unfortunately, her beauty cannot tame the beast inside the son of the king. Pagsasaad nito ng istorya na unti-unti ko nang naiintindihan. I saw how her lips form a smirk. And now the daughter of the witch is helplessly lying on the floor, with full of bruise and wound because the wild beast son of the king punished her for escaping his kingdom. Hindi ko na malayan, ikinakwento niya yun na masagana na palang tumutulong luha ko. But my mother will never do that thing. Because I know she had a good heart and she cannot destroy other family. Sagot ko na maintindihan ko kung sinong tinutukoy niyang witch na sumira ng pamilya niya. At doon ko lang din napagtanto na kaya pala may kilala akong kahawig ni Doktora. Dalanak pala sila ng ama-amahan ko. Hindi mo yata masyadong kilala
ang malandimong nanay iha kung ganun. Nanunuyang saan nito? Sayang, gusto pa naman kitang tulungan pero kinokontra mong sinasabi ko kaya nagbago ng isip ko. I rolled my eyes. I don't need your help dahil kaya ko makatakas sa pudan ng anak mo na walang tulong mo. Maarte naman siyang napahawak sa dibdib na parang namamangha sa sagot ko. We'll see if you can escape the beast who will haunt you whenever you go. Then I will show you I can. Pagkatapos ng usapan namin yun, umalis siya dahil sa inis sa akin. At di ko naman siya pinigilan bagkos ay dahan na lang akong tumayo para pumunta na sa bodega. Matapos ko makapunta doon, agad akong nagbihis. Sa pagbibihis ko'y ramdam ko ang hapdi na dulot ng mga latay ng hampas sa akin ng asawa ko. Napabuntong hininga na lang ako at tiniis iyon. May bukas pa kaya? May pag-asa pa kayang muli akong tumakas sa pamamahay na ito? Iyon ang itirata ko sa isip ko bago nagpalamon sa antok. Ngunit tila nagkamali ako dahil naalimpungatan ako na maramdaman ko na bumukas ang pinto. Kaya't napamulat ako para tignan ko sino ang pumasok. Pagkamulat ko ng mata ko ay tila nanamig ako dahil sa kaba na makita ko si Alden. Dala ang isang makapal na lubid. Anong ginagawa mo dito? Ramdam ko ang namumuong luha sa mata ko na makalapit siya. Sa tingin mo ba tapos na ang parusa sa pagtakas mo sa akin? Saan niya at padarag na kinuha ang dalawang kamay ko. At agad naman ako nagpumiglas. Pero walang silbi yun dahil masyado siyang malakas. Tingnan natin kung makakatakas ka pong babae ka. Galit niyang aniya at ramdam ko ang higpit ng pagkakatali niya. Ngunit wala akong magawa kundi tahimik na lamang na umiiyak habang pinagmamasdan niyang itali ako. Matapos yung masigurado nakatali na nga ng maayos ang kamay ko, tsaka niya itinali ang karugtong nito sa isang bakal. Tandaan mo, hinding-hindi mo matatakasan. Mariin ni Alden na sambit nang matapos yung matali ang lubid sa bakal at tumarap sa akin para haprosin ang pisngi ko. You're only mine, baby. And if you dare to escape from me, I will make sure I'll call my men in the state and command them to kill your brother. Agad ako napadigalgal sa sinabi niya at lumuhon. Parang awa mo na. Huwag mong idadami ang kapatid ko. I really like it when you're begging. Saad niya at gumisi. I bet mom told you why I'm like this to you, am I right? Agad naman akong tumango at napayuko para iwasan ang tingin niya. But mom never told you. They are the other reason. And I bet kapag sinabi ko, ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Sa sarili mo para sumunod sa nanay mo na sa impyerno at tanongin siya kung bakit niya iyon ginawa. Nanggigigil na saad ni Alden na nagdulot ng kuriosidad sa akin. Ngunit hindi ko na siya nagawang matanong nang nagmamadaling lumabas siya at na makalabas na siyang narinig ko pa ang tunog ng kandado at alam ko mas hinigpitan niya naman ang pagkakalak ng pinto. Kaya wala ako nagawa kundi maupo ng maayos at tahimik pag-antay kung kailan niya ako muling papakawalan. Tatlong araw na ako nakakulong dito sa bodega. Tanging guard lang ang pumupunta para hatidan ako ng pagkain. Kung kinakailangan ko naman magbanyo, tsaka lamang tinatanggal ang tali sa akin at tinadala nila ako sa comfort room na nasa kusina habang nakabantay sila sa labas. Pero pagkatapos noon, ay agad nila ako muling igagapos dahil yon daw ang utos ni Alden. Sa tatlong araw na yon, tila napagod na ako mabuhay at nawalang emosyon. Pero lagi kong iniisip ang anak ko na nasa sinapupunan ko upang magpatuloy lumaban at mabuhay. Isang araw habang tulala, narinig kong bumukas ang pinto at doon bumungad sa akin isang babae na maganda at matangkad. Sa tingin ko, kung hindi lang ganito ang sitwasyon ko, baka matuwa pa ako na makita siya sa personal at magpa-autograph pa sa kanya o magpakuha ng litrato dito kasama si Bettina. Bettina smiled when she saw my state. Tingnan mo nga naman ang napapala ng mga katulad mong malandi. Nakatawa kang tingnan. Bagay na bagay sa'yo. Ano kayang pakiramdam na itali at ikulong na sariling asawa? Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang pangako. I am curious but I guess hindi ko mararanasan ang naranasan mo ngayon dahil masyado ako mahal ni Alden para gawin sa akin yan. At ikaw, isa ka lang malanding pulubi. Kung mahal ka talaga, bakit ako ang pinakasalan at asawa ngayon? Balik na asar ko sa kanya. Kaya't napamaang siya at marasa binitawan ang pangako. Shut up! Sigaw niya at sarkasiko ko na lang siyang tinawanan. I am so tired of this shit. Lagi na lang akong inaapit, tinatapakan. Naranam nilang wala akong laban sa mga katulad nila. Maya-maya rinig ko ang mga yabag na mga paa na papunta dito.
at kita ko naman ang namumuong luha sa kaharap ko na babae. Actress, what happened here? Bakas ang pagtataka sa mukha ni Alden. At tumingin sa akin, saka tumingin sa kabit niya. Ah, mali pala. Ako yung sampid sa relasyon nila. Bettina, are you okay? Tanong ni Alden sa babae. Ngunit imbes sumagot ito ay mas sumagulol ito. At yumakap pa sa asawa ko. Alden glared at me. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong ni Alden, ngunit hindi ako sumagot. Bagkos, pahirap akong nag-iwas ang tingin sa kanila dahil masyado na akong pagod sumagot. Dahil kahit sumagot naman ako'y makakatanggap pa rin ako ng paranakit. Alicia, tinatanong kita, ano ang ginawa mo sa kanya? Nang hindi pa rin ako sumagot, hinawa kanya na ang pangako pang maiharap ako. Pag tinatanong kita, sumagot ka, babae? Bakit hindi matanungin ang babae mo? Bored kong sagot, kaya masinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa pangako. At kahit masakit, pilit kong hindi pinapakita na nasasaktan ako. Nanggigil siya at pagkatapos sinampal niya ako, kaya napabaling ang ulo ko sa gilid sa lakas ng pagkakasampal niya. Na makalabas sila ay doon na tumulong luha na kanina ka pang pinipigilan at piping humiling na sana matapos ang lahat ng pagdurusa kong ito. Kinabukasan, nagising akong nangangalay ang kamay dahil sa pagkakatalit pumasok lamang isang may katandaan. Nagwardya upang tanggalin iyon. Lumabas ka na daw ma'am at tinisin ang buong bahay. Utos ni sir. Aniya at iniwan ako. Wala naman ako nagawa kundi tumayo at gawin ang pinapagawa niya. Lumabas at pumuntang kusina upang magluto ng umagahan ng aking asawa. Ganon ang routine ko. Tuwing gigising ako at magluluto, maglilinis ng bahay pagkatapos. Wala kaming katulong sa bahay nito kaya ako lang ang naglilinis sa napakalaking bahay na ito. At pagkatapos ng gawaing bahay, tsaka lamang ako makakain dahil yon ang patakaran ni Alden. Habang nagluluto, narinig ko ang yabag ng aking asawa papasok sa kusina. Kaya pagkatapos kong magluto, may nadali kong maghanda sa hapag at magtimpla ng kape. Hindi ko siya tinitignan. Kailan ko pa maglinis? Kahit gutom na talaga ako dahil hindi ako makakain kahapon. Di naman ako papayagan. Kung sakaling kakain muna ako, di na naman ako makakakain. Kaya imbes na pilitin ko pa siya, dadalian ko na lang tapusin ang paglinis. Napagdesisyonan kong unahing linisin ang sala at dahil hindi naman madumi ang sala kaya tamang walis-walis lang ang ginawa ko. Pagkatapos sinunod ko na ang kwarto niya dahil ayaw niya naman akong papasukin doon. Kaya pagkailan ng linisan iyon, pinapapunta niyang ibang katulong mula sa bahay ng kanyang magulang. At doon pinapalinis ang kwarto niya. Hays, salamat, tapos na rin at makakakain na ako. Nakangiti kong sabi kahit nangihina dahil sa pagod at gutom. Pagkatapos kong maligpit ang gamit sa paglilinis, dali-dali akong pumunta sa kusina upang kumain. Dahil gutom na talaga ako. At nag-aalala din ako dahil panigurado na gugutom na rin ang anak kong nasa sinapupunan ko. Pasensya na anak, kung nagutuman na naman ikaw, hayaan mo kakain tayo ng madami ngayon. Sabi ko, habang iniimas ang tiyan ko na maliit pa lamang at hindi pa halatang umbok. Nakangiti akong pumasok sa kusina dahil na-excite na akong kumain. Ngunit nawala ang ngiti ko na makitang ubos na ang ulam na nakahain sa mesa. Alden, nasaan na yung ulam? Kakain na kasi ako at nagugutom na ako eh. Malumanay, nasabi ko sa aking asawa. Pinakain ko na sa aso ko. Sabi ng aking asawa na walang emosyong nakatingin sa akin. Ano? Eh, ang dami ng niluto ko ah. Hindi ko napigilang mapasigaw. Nagulat na lang ako nang bigla niya ako sa bunutan at patingalain habang hawak ang buhok ko. Sinisigawan mo ba akong babae ka? Ha? Tandaan mo, wala kang karapatan na magreklamo. Galit na sabi ni Alden. At binitiwan ang aking buhok. Akala ko aalis na siya ngunit muli siyang bumaling sa akin. Huwag mong tangkaing magluto. Ibang ang ulam dahil sayang lang. Walang emosyong sabi ni Alden kaya napayuko na lamang ako at ikinayom ang aking mga kamay upang pigilan na total siya. Total sanay naman ako na walang ulam kung kumain o nalilipasan ng gutom dahil minsan ka lang naman ate nakakain dati noong nasa lansangan ka pa. Pang-insulto niya pa kaya hindi ko napigilan na tumulong luha ko nang tumalikod ako at umalis. Alicia's POV.
Nangihinang napaw po ako sa sahigat ng mahimasmasan. Tumayo ako pa maghanda na makakain ko. At dahil sa takot na mabugbog na naman, sinunod ko ang kanyang utos at kumuha na ng toyo at mantika upang isalo sa aking kanin para kahit papaano may ulam ako. Staling na ako nalilipasan ng gutom dati dahil nung nasa lansangan pa ako, swerte na lang kami kung makabibili o makakahanap kami ng pagkain ni nanay. Pero dahil buntis ako ay makakasama sa bata na nasa sinapupunan ko kung patuloy ako magpapalipas. Nang matapos kong ihanda ang kanin na may toyo at mantika, umupo na ako at kumain. Habang kumakain, hindi ko maiwasang masilip sila tatay at nanay. Si nanay at tatay na hindi ko malang mabisita sa sementero dahil pinagbabawaran ako ng asawa ko. Miss na miss ko na po kayo. Sana po'y nandito kayo para ipagtanggol ako sa halimaw kong asawa. Sabi ko at hindi ko maiwasang tumulo ang aking luha. Nang matapos kumain, niligpit ko na rin ang mga kalat at hinugasan ng mga pinggan. Habang naghuhugas, narinig kong isang pamilyar na boses. Babe, I'm here. Where are you? Malandig sigaw nito. Tss, ang ingay. Naiinis pang bulong ko. Hey, Yaya, do you see my babe? Malanding tanong nito sa akin na hindi ko na malayan. Nasa kusina na pala. Kaya imbes harapin siya at sagutin, nagpatuloy na lamang ako sa paghuhugas. Pero hinawakan niyang braso ko at persahang pinaharap ako. Hoy, tinatanong kitang babae ka, sumagot ka. Nasa ng asawa ko? Galit na sigaw niya sa akin at tumalsik pang laway niya sa mukha ko. Kadiri, pagod na nga ako sa pang-api ng asawa ko. Magpapa-api pa ba naman ako sa babaeng to? Defend yourself, Alicia. Asawa? Natatawang tanong ko kunwari. Asawa ka ba? Tanong ko pa. At nakita kong mas lumala ang galit sa mukha niya. Baka nasa maling lugar ka, miss. Dala asawa ko lang ang nandito. Pangi-insulto ko pa at tumalikod sa kanya para magpatuloy sa paghuhugas. Babe! Malakas sa sigaw nito at parang batang umiiyak at gumangawa. Kaya narinig kong nagmamadaling yabag. What happened? Why are you crying? Dinig ko ang sulod-sulod na tanong ni Alden sa babae. Siya! She said something to me. Sambit ito kaya palihim ako napairap dahil nagiging artista na naman siya sa harap ng asawa ko. And what's that something? Tanong ni Alden. Na hindi niya natuloy ang sasabi niya na magsalita ako. Sinabi ko lang naman na asawa kita. Sagot ko dahil alam ko nang iibahin ng babaeng ito ang dadahilan niya. And that's it? Tanong ni Alden. That's it. Masyado lang talagang magaling umarte ang babae mo. Muling sagot ko at bumaling sa kanila kaya nakita ko ang pagsama ng mukha ni Bettina. You! Sigaw nito at inirapan ko lang kaya bumaling ito kay Alden. Ngunit dahil sa inis ito hindi man lang siya napagtanggol, nag-walk out ito. Nang kami nilang dalawang naiwan may naalala ko. Kaya nung akmang susundan ni Alden ang babae, nagsalita ako. Halimaw. Ay, Alden. Kailangan pala natin mag-grocery, konti na lang kasing stocks natin eh. Sabi ko. Uutusan ko ang mga guards kong bumili. Sagot ng aking asawa. Ako na lang, dahil mas alam ko mga dapat bilhin. Dahilan ko naman. Ngunit nagulat ako na mabilis siyang lumapit sa akin at ginorner ako. At ano, tatakas ka na kapag nandun ka na? Tama ba ako? Nakangising tanong ng asawa ko at mas inilapit ang mukha niya. Hindi. Utal-utal kong sagot. Sinong niloko mo? Parehas talaga yung nanay mo na balandi na nga, manloloko pa. Puro ng galit na sabi ni Alden. Kaya hindi ko napigilang itulak siya na malakas. Ngunit hindi man lamang siya natinag. Wala kang karapatang pagsalitaan ng kanya ng nanay ko. Wala eh. Dahil nga sa kanya nasirang masayang pamilya namin. Sabi ni Alden. Nilandi ng nanay mo ang papa ko para sa pera. Malakas sa sigaw niya sa akin. Wala kang alam. Sigaw ko naman pabalik sa kanya. Alam ko ang lahat at tuwing nakikita ko yung pesting pagmumukha mo. Naalala ko siya sa'yo at mas lalo ko nagagalit. Dahil naalala ko mas pinili kayo ng tatay ko kaysa kay mama at kami mga tunay na mga anak niya. Galit na sabi ni Alden. Hindi mo alam kung gaano kasakit na iwan at lumaking walang ama. Sabi pa ni Alden. Habang nanginginit ang luha at galit na nakatingin sa akin. Kaya hindi ko maiwasang hawakan na magkabilang pisngi niya. At nakita ko napapikit siya na parang ninamnam ang haplos ko sa kanya. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng ama. Malungkot na sabi ko habang inapos ang pisngi ni Alden. Pero napamurat siya nang bitiwan ko ito. Pero hindi mo alam ang pinagdaraanan namin ng nanay ko sa ama ko. Dagdag ko at mabilis na umalis sa kusina para pumunta sa bodega ng aking kwarto at doon ibinuhos ang kanina ko pang pinipigil ang luha. Kailan ba matatapos ang lahat ng paghihirap ko? Nasabi ni Alicia sa sarili. Nagising ako may luha sa mata
at hindi ko mapigilang mapahagulhol nang maalala ko na naman ang nangyari dati. Lumipas pang araw, ganun pa rin ang sitwasyon ko at ang ipinagpapasalamat ko na lang ata na natili pa ako matatag sa nagdaang araw. Ngunit isang gabi habang mahimbing itong natutulog, narinig ko pang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Napamunat naman ako ng mata upang tingnan kung sinong pumasok. Bumangon ako at nagugulat na napatingin sa kanya. "Ano ang kailangan ninyo?" tanong ko sa matandang guard na madalas nagtatanggal ng talik sa akin. Nilagay niyang dalili sa kanyang labi na parang sinanyasan akong manahimik. "Tumakas ka sa araw na ito, iha. Dahil karamihan sa gwardiya mahimbing na natutulog katulad ng asawa mo at tanging konti lamang ang bantay ngayon." Saad niya at lumuhod sa harapan ko. Sa kanya binigay ang 3,000 pera. "Pasensya na. Yan lang ang maibibigay kong tulong sa iyo dahil naipadala ko na sa mga anak ko." My lips parted. "Pero hindi po ako maaaring tumakas dahil papatayin niyang kapatid ko. Oras na gawin ko yon kaya isinasauli ko na po itong pera. At mabuti pa po ipadala niyo na lang to sa mga anak ninyo." Umiling naman siya. "Buntis ka, iha. Nakikita ko nagsusuka ka sa lababo tuwing madaling araw. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para tulungan ka. Dahil natatakot din ako kay sir kaya kailangan mo nang tumakas. Habang makakatakas ka pa. Dahil baka mapahamak ang anak mo sa sinapupunan mo. Tinutulungan kita dahil naalala kong anak ko sa'yo na namatay habang buntis siya. At base sa ginagawa sa'yo ni Sir Alden, baka ikamatay mo yun at ang batang dinadala mo." Mapait ako napangiti at naramdaman ko, tumulang luha ko. "Pero hindi ko rin po kaya mapahamak ang kapatid ko. Siya na lang po meron ako at ang anak kong nasa sinapupunan ko. Tsaka po lang ako po ako nang namatay ang nanay ko na poprotektahan ko na kababatang kapatid ko kahit anong mangyari." Paliwanag ko at inilahad ang perang ibinigay niya. "Kaya tumatanggi po ako sa tulong ninyo pero nangangako po ako na magiging maayosin kami ng anak ko balang araw at may papanganak ko siya na ligtas." Tumungo naman sa akin ang gwardiya at tumayo na siya mula sa pagkakalohon. "Kung ganun ang desisyon mo, hindi kita pipilitin. Pero tutulungan pa rin kita kapag kailangan mo ng tulong. Kahit maliit na tulong lamang ang mabibigay ko. Maraming salamat po dahil nakilala ko din po ang mabait na taong tulad ninyo." Saad ko. Sabay na ho tayong lumabas at kukuhanin po ako na maiinom. Agad niya naman akong inalalayan patayo. Nagpalitan pa kami ng ngiti bago lumabas. Pero natigil kami sa bumungad sa amin sa labas. "So, how's your drama?" bungad sa amin ni Alden. At nang ilipot ko ang paningin, nakita ko nakapalipot sa amin ang mga guard. Agad akong hinawakan ng matandang gwardiya at itinago sa likuran niya. "Wala pong kasalanan si ma'am, sir." "Old man, I'm not talking to you, I'm talking to my wife." Sarkasikong sambit ni Alden. "Now stop hiding in that man's back, Alicia, and come here. Don't wait me to grab you," he added coldly. Nanginig naman akong lumabas sa likod ng matanda, pero hinawakan itong kamay ko. "Iha, sasaktan ka niya." "Get your hands off my wife, or I won't hesitate to cut it." Galit na sigaw ni Alden kaya ako na mismong kumala sa pagkakahawak niya. "Now wife, come here." Naging sunod-sunuran naman ako at agad lumapit sa kanya. Pero nagulat ako ng paglapit ko sa kanya ay ang paglapit din ng mga tauhan niya sa matandang gwardiya at agad sinalubong ng sapak ang matanda. Nang matumba ito ay pinagtatadyakan pa nila ito. "Alden, parang awa mo na. Kasalanan ko, huwag mong sakta na matanda." Pakiusap ko at lumuhod sa harapan niya. Tsaka pinagkiskis ang palad. "Pangako, gagawin kong lahat ng gusto mo. Huwag mo lang idadamay ang matanda. Alam ko na kahit gwardiya ang matanda, halata na sa katawan nito ang panghihina. Kaya ako ipagpapatuloy ang pamabugbog nila sa matanda. Baka hindi yun kayanin ng matanda. My wife is helplessly begging because of a worthless old man." Kunwaring nahaawa niyang saan. I cried dahil mukhang hindi niya pabibigyan ang pakiusap ko. "Please, pakawalan mo lang siya, hindi na ako magtatangka muling tumakas." Pakiusap kong muli. "Kahit anong iutos mo gagawin ko, hindi ako magre-reklamo basta patigilin mo lang sila." "Okay." Agad nagliwanag ang mukha ko dahil sa pagbayag niya. "All of you, stop." Sigaw ni Alden na agad nagpatigil sa mga lalaki na bumugbog sa matandang gwardiya. "Let the man be free, but make sure that you call all the companies or any small business that never hired that man, or else I will destroy their business. Now bring that old man outside. I don't want to see his face." "Sana hindi ka magsisi sa ginawa mo sa asawa mong halimaw ka," sigaw na matandang guard. Pero hindi na siya pinansin ni Alden at nanatiling nakatitig lamang sa akin.
pinagmamasdan ko lang ang matandang guard. Nakalad ka rin palabas sa kapwa niya rin mga gwardya. Dahil alam kong wala naman na ako magagawa. Stand up and follow me. Ani Alden at nagpaunang maglakad. Naglakad kami paakit at tuminto sa isang itim na pintuan. Nabuksan ni Alden yan, bubungad sa akin na malaki at malinis sa kwarto. But I have no chance to look around nang muli siya magsalita. Since you disturb my sleep, you will be sleeping in my veranda. Sambit niya, tahimik naman akong tumango. Now go there. Agad ko siyang sinunod at pumunta sa malaking veranda sa kwarto ni Alden na makalabas ako ro'y kita ko ang paglock niya sa pinto. Pero hindi ko na lang yun pinansin at tumingala sa madilim na kalangitan upang pagmastan ang nagkikista pa mga bituin. Hanggang kailan ko pa ba mararanasan ito? Isang linggo ang lumipas. Wala pa rin nagbago sa sitwasyon ko sa pamamahay na ito. Pero sadyang manhid na ata ako at sanay na sa pananakit ni Alden. Dahil tuwing binubugbog niya ako ay wala nang tumutulong luha sa mata ko na tila natuyo na dahil sa mga luhang nailuha ko tuwing sinasaktan niya ako dati. Isang araw todo linis ako dahil ang birin ni Alden. Darating ang mga kaibigan niya ngayon. Ngunit habang tahimik ako nagwawali sa sala, dumating si Alden at tila nanghihina. Napansin ko, namumutla siya pero kahit ganon, nag-iwas din na lamang ako at pinagpatuloy ang ginagawa. Maya-maya pa'y nakita ko siyang nakahiga sa sofa. At nanginginig kaya kahit kinakabahan na baka sakta niya na naman ako, lumapit pa rin ako. Alden, ayos ka lang? Malumanay pang tanong ko. Pero hindi siya sumagot bagkos napansin ko na mas lumala ang panginig niya. Kaya hindi ko napigilang hawakan siya at agad na ialis ko ang kamay dahil nadama kong init sa balat niya. May lagnat siya. Agad naman akong nataranta at basa na lang umakit sa taas upang kumuha ng kumot sa kwarto niya. Kinuha ko ang kumot at unan sa higaan niya. Pero akmang aalis na dapat ako na maalala ko na kailangan ko rin kumuha ng t-shirt dahil basarin ang likod niya sa pawis. Lahat ng kwarto na linisan ko ay may walk-in closet kaya sa tingin ko ay ganun din ang kay Alden. Nang buksan ko ang isang pinto, bumungad sa akin ng banyo kaya sinara ko na lamang iyon. Sumunod ko na dapat bubuksan ang isang pinto na malapit lang sa banyo nang bigla may mainit na kamay na humawak sa akin. What do you think you're doing in my room? Agad naman ako naparap sa kanya. Kita ko agad ang galit sa asul niya mga mata. Kumuha lang ako ng unan at kumot, saka inaanap kong walk-in closet mo para kumuha sana ng t-shirt. Pabalit mo kaya bubuksan ko sana ito. Nagbabaka sakaling narilito ang walk-in closet mo? Paliwanag ko. His lips are slightly parted but it turns quickly into a smirk. Do you think, woman, if you take care of me, my heart will be soft? Nanunuyan niya ang tanong na agad ko namang iniringan. Gusto ko lang alagaan ka. Dalalatang nangihina ka at mataas ang lagnat mo. Dahilan ko. Oh, I don't need your care. Bulyaw ni Alden kaya napapitlag ako. So leave my room because I will never be deceived by your scam, woman. Nagmadali akong lumabas at pumunta na lamang sa bodega para magpahinga. Maya-maya pa, napagdesisyonan kong lumabas para uminom ng tubig. Ngunit habang umiinom ako ay nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likod ko. Alicia? Tawag ng pamilyar na tinig sa akin kaya napabaling ako sa kanya. Doktora! Nabibiglang tawag ko din sa doktorang itinuring kong kaibigan dati na ngayon ko lang muling nakita dahil sa pagkakaalam ko ay pumunta to sa ibang bansa. Ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong nito matapos pasadahan ng katawan ko. Bakit ang dami mong pasa at sugat? Mukhang alam mo naman ata ang sagot sa tanong mo, doktora. Walang emosyong sagot ko matapos kong sabihin iyon. Nakita kong unti-unting pamumuo ng luha sa kanya mga mata. Hindi. Naiiyak at di makapaniwala ang bulong niya. Hindi magagawa ni kuya to. Naiiling pang dagdag niya. Pero nagawa niya na. Sagot ko naman at nag-iwas tingin sa kanya. Sige na, mauna na ako sa kwarto ko. Pakiusap na sana hindi masabihin ang nakita mo dahil tiyak malalagot ako. Pero pinigilan niya ako. Here, just at least accept it. Saan niya at may kinuha na maliit na bote sa loob ng bag niya. Namamayad ka tang vitamins na yan ay makakatulong sa'yo. Binuksan ko naman ang boteng iyon. Ngunit nang mabuksan ko iyon, sumalubong sa akin ang mabahong amoy. Kaya nabitawan ko ang bote. At kumalat naman ng mga tabletang naman iyon. Ang baho! At nang masabi ko yun, agad ako nagtatakpo sa sink at dumuwal. Naramdaman ko rin ang paghapro si doktora sa likod ko at inabutan ako ng panyo. Thank you. At mga alis na dapat ako na muli siyang magsalita. Are you pregnant, Alicia? I am shocked because of what she said, pero agad akong umiling. No! Mariin kong sagot at di pinalata ang kaba sa boses ko. Napapailing siyang tumingin sa akin. Oh no,
You can fool others, Alicia, but not me. You're pregnant. Pinaliyang saan. Tila maniniwala ang lahat na makakarinig. I'm an obstetrician gynecologist, remember? Ano naman sa iyo kung buntis ako, doktora? Bigay lang iya kong tanong. You cannot do anything about it. Kaya nakikiusap akong manihimik ka na lamang kung ayaw mong madami ka sa galit ng kapatid mo. Tumalikod na ako at sakto namang narinig ko ang tulog ng sasakyan at tiyak ng mga kaibigan na yun ni Alden. Kaya kinailangan kong pumunta sa bodega at hindi lumabas dahil yun ang bilin ni Alden sa akin kung bibisita ang mga kaibigan niya. Dalilang oras naman akong dilalabas na pagdesisyonan ko na lamang na muling matulog. Pwede akong gumawa ng ingay at manghingi ng tulong sa mga kaibigan niya o kay doktora kung ano ang ginagawa niya sa akin. Pero ayoko na silang madamay dahil ang huling taong tumulong sa akin. Nakita ko kung paano niya pabugbugin at tanggalan ng trabaho dahil tinulungan ako nito makatakas. Kaya kung hihingi man ako ng tulong sa iba, alam ko gagawa si Alden ng paraan para pabagsakin to kahit paata kapamilya niya o kaibigan. Ganon siya kahalimaw. Mahimbing akong natutulog ngunit naalimpungatan ako nang biglang marinig kong malakas sa sigawan sa labas kaya napabangon ako. Kung hindi na tamang ginagawa mo, ilabas mo si Alicia. Dinig kong sigaw ni Doktora at alam kong malapit lang sila dito sa bodega. Kaya dali-dali ako nagsuot ng jacket at napatsama dahil alam kong papunta sila dito. Nilagyan ko rin ng concealer ang pasa at sugat ko sa mukha. Binilhan ni Alden ako nito in case daw sa mga ganitong sitwasyon. Ano bang sinasabi mo, Carmina? Wala naman akong ginagawang masama sa asawa ko. Dinig kong dahilan ni Alden at mas narinig ko ang mga yabag nila papalapit dito. Baby, come here. Para mapakita ko sa kapatid ko na ayos ka lang. Wika ni Alden. Kinatok niya ang pinto ng bodega kaya lumapit ako doon upang pagbuksan siya. Na makalapit ako sa kanya, agad niya ako inakbayan. See? I told you. Ayos lang si Alicia dito. Nakangiting sambit ni Alden at bumaling sa akin. Right, Alicia? Oo. Utal-utal na sambit ko. At nang mababaling ako sa asawa ko, tinignan niya ako ng masama at mas sumigpit ang hawak niya sa balikat ko. Kaya tumikim ako para maiayos ang tinig ko at nakangiting humarap muli kay Carmina at sa mga kaibigan ni Alden. Ayos lang talaga ako. Paungumpinsi ko sa kanila. Kung ganun, bakit ka nandyan sa bodega? Tanong ni Alfred. Ah, naglilinis lang ako doon. Napakadumi kasi. Natatawang sambit ko pa kunwari. Kaya't napatango-tango sila. Ngunit halata pa rin sa mata ni Alfred ang pagdududa. Nang gabi? Muling tanong niya. Oo. Dahil ngayong gabi kasi ako sinipaglinisin yon. Dahilan ko pa't nakahinga ka lumaluwag na makita ko na mukhang naniwala naman to sa dahilan ko. Han, ayos naman pala si Alicia dito oh. See, lasing ka lang kaya mabuti pa umuwi na tayo. Sambit naman ni Brennan. No, hindi siya ayos han. Kanina nakita ko siya ang dami niyang pasa at sugat. Pinubugbog siya ni kuya. Naiiyak na sambit ito at saka bumaling sa akin. Alicia, please. Handa akong tulungan ka, sumama ka lamang sa amin. Nagmamakaawang wika niya at akmang nalapit sa akin ang harangan siya ni Alden. Umalis ka na, Carmina, habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo. Banta ni Alden at itinago niya ako sa likuran niya. Alicia! Tawag nito sa akin ngunit nanatili lang ako sa likuran ni Alden. Brennan, iuwi mo na siya. Maraing utos ni Alden. Let's go, hon. Yaya ni Brennan ngunit binaliwanan ni Doktora ang paanyaya nito. Alicia, please, umamin ka na. Nagmamakaawa niyang sambit, kaya napagdesisyonan kong harapin na siya. Carmina, umuwi ka na. Seryosong wika ko at nakita kong pagkawala ng pag-asa niya at nagurat naman ako na mawalan siyang bigla ng malay. Buti na lang agad siyang nasalo ni Brennan. Mauna na kami, bro. Pasensya sa gulot na para miyatang inom nito. Paumanhin ni Brennan sa kabinuhat si Doktora. Kami din, bro and Alicia. Pasensya na sa gulo. Sambit ni Ace na agad namang tinanguan ni Alden. Atid ko na kayo, saad ng asawa ko. Na makaalis sa mga kaibigan ni Alden na pagdesisyonan ko muna na maghugas ng pinggang ginamit nila. Habang naghuhugas, nagulat ako nang biglang may humatak sa braso ko. Para iharap ako. At nang makaharap ako ay sumalubong sa akin ang isang malakas sa sampal na nagpasalampak sa akin sa sahig. Ikaw talagang babae ka. Hindi ka na natuto. Nakuha mo pa talagang magsumbong sa kapatid ko? Sigaw ni Alden at makikita sa asul na mata nito ang labi sa galit. Alden, maniwala ka, hindi ako nagsumbong. Pagmamakaawa ko. Hindi ko naman alam na sa kusina siya kaya hindi ako nag-makeup o nagsuot ng long sleeve jacket man lang kaya nakita niyang pasa at sugat ko. Paliwanag ko pa. At sa tingin mo, maniniwala ako sa sinasabi mong babae ka?
Wika niya at padarag akong itinayo at isinandal sa pader. Kaya napanguwi ako sa sakit. You slut! Parehas na parehas talaga kay nanay mo, pa-victim. Nanggigigil itong sambit at sinakal ako. Kaya't napapikit ako, tinawakan ng kamay niyang nakasakal sa akin. Alam mo ang mga nababagay sa mga sumbongerang katulad mo? Tanong ni Alden at masalo pang dinainan ang pagkakasakal sa akin. Ang mamatay, but not now. Dahil hindi sapat ang kamatayan para sa kabayaran na ginawa ng nanay mo. Ngumisi siya, tuloy ng binitaw ng leg ko. Agad naman akong naghabol ng hininga. Susunod na magsumbong ka, sisiguraduhin ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Banta ni Alden. Remember, hawa kong kapatid mo. At isang utos ko lang sa tauhan ko, mamamatay siya. Dagdag nito, kaya agad akong lumuhod at napakapit sa tuhod nito. Alicia's POV. Parang awa mo na, huwag ang kapatid ko. Hindi ko na napigilang maluha dahil sa pagbabanta niya. Ako na lamang ang saktan mo, huwag lamang siya. Dagdag ko pa. Dahan-dahan naman si Alden na lumuhod din upang pantayan ako. That's why be a good wife, baby. Nakangiting wika niya at hinaplos ang pisikong puno ng luha. Always remember this, you cannot escape from me. Kahit magsumbong ka pa sa iba, hindi ka nila makukuha sa akin. Akin ka lang. Madiing sabi ni Alden. I am forever trapped from him and there's no way to escape from him. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ipinagbawalan ni Alden ang pagbisita dito ni Doktora sa bahay. At matapos na nangyaring iyon, para akong robot na kumikilos dito sa loob ng bahay. Araw-araw ganun ang gawain ko, ang paglinis ng buong bahay, hugas ng mga plato at paglalaban ng mga tambak na damit. Kasama din doon ang pagmamalansya, ngunit kapag nagkakamali ako sa mga gawain na iyon, nakakatanggap ako ng pananakit mula sa asawa ko, kahit hindi ko naman sinasadya. Hey Yaya, can you get me water? Sambit ni Bettina, kaya kahit labag sa loob ko, sinunod ko to dahil ayoko na ng gulo. Thanks! Sambit niya matapos kong ilapag ang baso. Muli, bumalik ako sa gawain ko at mas bililisan ko pa ang paglilinis para makaalis na sa harapan nila. Ngunit napapikit ako na marinig kong may nabasag, kaya napatingin ako sa direksyon nila. Oops! I'm sorry. Dumulas sa kamay ko yung baso. Can you clean it? Maarte niyang sabi samantalang asawa ko, tahimik lang pinagmamasan ako. Kaya para walang gulo ulit, lumapit ako sa kanila upang pulutin at punasan ang nabasag na baso na may lamang tubig. You know you look like a robot kung kumilos. Sunod lang na sunod sa kung anong iuutos. Punan niya ngunit ni isang salita'y walang lumabas sa bibig ko. See? Ang tahimik mo pa. Ang boring tuloy. Dagdag niya pa at bumaling kay Alden na ngayon alam ko'y nagtataka din sa pananahimik ko. Let's go babe. Gusto ko magpahinga. Yaya nito at nagpaunang umakit sa itaas samantalang asawa ko ay bumaling sa akin. Stay here, mag-uusap tayo. Biri ni Alden na tinugunan ko lamang ng tango. Matapos kong naninis sa nabasag na baso, umupo muna ako sa sofa at pumikit para kahit papaano makapagpahinga ako habang nag-aantay kay Alden. Gusto ko ng mangga. Sambit ko sa isip at sa pag-isip ng malalim ay pagkamulat ng mata ko, hindi ko namalayan na nasa harap ko ng asawa ko at pinagmamasan ako. Ahem! Sakalang siya natauhan sa paninitig niya sa akin at nag-iwas ang tingin. Anong pag-uusapan natin? Seryosong sagot ko. Ngunit imbes sagutin niya ako, ay umuho ito sa tabi ko. Why are you being quiet? At lahat ng iutos si Bettina ay sinusunod mo na yata. Tanong ni Alden na nata ang pagtataka sa mukha nito dahil sa pagkakasalubong na makapal na kilay niya. I am being a good wife like what you've said. Sarkasikong sagot ko. And what reward do you want them for being a good wife? Nakangising sambit ni Alden at agad naman akong napangiti. Mangga na may madaming bagoong tapos asin na may mga sili. Sagot ko. Habang sinasambit ko yon, hindi ko na napigilan pa na mapanunok ng sariling daway dahil sa pagkakatakam. Oh, do you want mango? Naniniguro nitong tanong na agad ko namang tinugunan ng sunod-sunod pang tango. I thought hihilingin mo ay makita mo ang nakababatang kapatid mo. Alam ko naman na hindi ka papayag. Bulong ko. Ngunit dahil sa lapit naming dalaway, alam kong rinig niya iyon. Good to know na alam mo. Nakangising wika pa nito. Matapos nga namin mag-usap ni Alden, bumalik din to sa kwarto niya samantalang ako pumunta sa bodega upang magpahinga saglit. Ngunit maya-maya ay nakarinig ako ng katok, kaya agad naman akong lumapit doon para pagbuksan ito at doy sumalubong sa akin isang gwardya. Ma'am, pinapalabas na po kayo ni sir. Wika nito na agad ko namang tinangoan at sumunod sa kanya.
Napakarating kami sa dining area, sumalubong sa akin ang napakadaming pagkain na nakahain sa malaking mesa kaya't napangiti ako. Anong meron? Nagtataka ngunit nangingiting tanong ko habang pinagmamasdan ang isa sa mga pagkain. I have an important announcement. Nakangiting wika ni Bettina na ngayon ay nasa harapan ko na pala. Announcement? Takang tanong ko. Yeah. And pupunta ang mga kaibigan namin kaya pinalabas kita to inform you na sana huwag kang maistorbo sa pagsaya namin. Malumanin na saad pa nito. I will announce sa buntis ako. Nangingiting wika nito samantalang ako naman natigilan sa narinig. Buntis ka? Naniniguradong tanong ko at di ko maiwasang masaktan sa narinig. Yes, magkakababy na kami ni Alden. I'm sure magiging masaya siya kapag nalaman niya to. Masayang sambit niya ngunit agad nawala iyon at muling sumeryoso siya. Kaya get lost at magkulong ka na lang sa bodega kung saan ka nababagay. Dagdag niya pa at iniwan niya ako sa loob ng kusina. Na makalabas siya doon na pumatak ang luha ko. Kanina ko pa pinipigilan ng sakit. Makalipas ang ilang oras, nandito lang ako sa bodega at nagkukulong habang sila ay masayang nagsasalo-salo sa labas. Dinig kong malakas na tugtog habang ako nakalugmok sa sahig at gutom na. Maya-maya naisipan kong lumabas na marinig kong nawala ng ingay sa labas. Dalbukod sa nauuhaw na ako ay nagugutom na rin ako. Na makalabas ako ay agad akong dumiretso sa kusina ngunit agad akong natigilan na makita kong naroon pala si Alden at mga kaibigan nito. Kaya daan-daan akong umatras upang di makagawa ng ingay. Ngunit natigilan ako sa pag-alis na magsalita si Doktora. Anong pinagsasabi mong buntis ka? Seryosong sambit ni Doktora ngunit maharata ang galit sa tingin nito. Bro, I thought hiwalay na kayo. Saad ni Alfred at maharata ang pagtataka sa mukha nito. What, Alden? Paano mo ito nagawa sa asawa mo? Sambit naman ni Ace ngunit si Alden tahimik lamang sa tabi. Guys, you're overreacting. Matari na sagot ni Bettina. You should be happy for us because we're having a baby. Dagdag pa nito at nakikita ko sa pwesa ko dito ang mukha ni Doktora. Nakita ko kung gano'n sumama lalo ang itsura niya. Gaga ka ba? Paano kami magiging masaya sa Benedita mo? Sarkasikong sambit ni Doktora. Alam mo nang may asawa yung tao eh, pinatulan mo pa? Hindi ka ba nahihiya at pinagmamalaki mo pa talaga yung kagagahang ginawa mo? Galit na ani niya pa kaya agad ako nilapitan ni Brennan para pakalmahin. Duh! Bakit ako mahihiya kung sa akin naman talaga si Alden? Matari ang sagot ni Bettina at bumaling sa asawa ko. Babe, help me. Inaaway nila ako. Pag bumakaawa nito sa asawa ko. Carmina, tumigil ka na. Baka masama sa batang nasa sinapupunan niya ang paninigaw mo sa kanya. Malumanay ang saway ni Alden. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Doktora. Bagkos tinawanan niya ito. Alam mo kuya, nakakatawa ka. Nakangiting bulala si Doktora ngunit nakita ko sa asul ng mga mata nito ang namumuong mga luha. Iniisip mo makakasama sa batang nasa sinapupunan niyang babae na yan ang paninigaw ko. Samantala hindi mo manang naisip na makakasama din sa batang nasa sinapupunan ng asawa mo ang pambubugbog mo sa kanya. Galit na sigaw ni Doktora. Matapos sa ilang sandaling katahimikan, biglang nagsalita si Alden. Buntis? Natatawang tanong at nagulat ako nang humarap to sa direksyon ko at nagkasalubong ang mga mata namin. Hindi sa akin ang batang yun. Masyado siyang malandi katulad ng nanay niya kaya imposible na akin ang batang nasa sinapupunan niya. Seryosong wika ni Alden at habang mariin na nakatitig sa akin samantalang ako hindi na mapigilang mapaluha. He denied his own child. Eh gago ka pala eh. Kung ayaw mo sa batang na sinapupunan ng asawa mo, hayaan mong kunin namin siya at alagaan. Hindi yung ginagawa mo siyang punching bag dito dahil sa kasalanang di naman niya ginawa. Galit na sambit ni Ash at ako ang naninibago sa kanya dahil ngayon ko lang siya narinig magseryoso dahil lagi itong makulit at bibo. Alden, hindi namin nahayaan lang ginagawa mo sa asawa mo lalo't nalaman na namin kung ano talagang ginagawa mo sa kanya. Singit ni Kyle at maharata na galit sa mga magkaibang kulay na mata nito. We know what? That we have a rule in our friendship that we should not meddle in each other's life. But we can help each other when they are in danger or other circumstances. Pero Alden, sumusobra ka na. Ang alam lang namin gusto mo maghigantis sa kanya kaya kinukulong mo siya sa pamamahay mo. Pero hindi namin alam na aabot ka sa physical na pananakit. Paliwanag niya. At nagulat naman ako dahil alam pala nila ang plano ni Alden. And you also denied your own child? Eh alam mo namang hindi makalabas na ba si Alicia ng bahay mo o makalayo man lang dito because you always caught her. Ani naman ni Alfred. I hope your own child won't deny you. Shut up!
And don't act like a saint dahil pare-parehas lang tayo. We're all assholes here. Nangiinsultong sagot pa ni Alden. Akmang sasagot pa sana mga kaibigan ni Alden na magsalita si Doktora. So all along, you knew what's Kuya's plan pero hinayaan niyo lang? Nakita kong umagos ng luha sa asul nitong mga mata. Kuya, you said you want to help her, but you lie. All of you. Han, pagtawag ni Bennett kay Doktora pero tinabig niya ito. You know, right? But you did not bother to tell me. Galit na ni Doktora at napayoko, tinabig niya ito. Napayoko si Brennan pero hindi yun pinansin ni Doktora at bumaling ng muli sa kuya niya. That girl is innocent but you punish her like she did an unforgivable crime. That girl don't deserve you, kuya, kaya dapat ko na lang siyang kunin. Naglakad na siya paalis ngunit agad siyang natigilan na magtagpo ang tingin namin. Alicia? Tawag nito at mahalata ang pag-aalala sa mukha. Ayos ka lang? Maingat pang tanong nito. Pagod na ako. Tanging sambit ko na lamang at agad niya ako niyakap, kaya mas lalo ko napahagulhol. Shhh! Aalis na tayo dito. Iaalis kita dito. Saan niya at kumalas sa akin sa kapinunasan ng luha ko. You're safe now. Hinila niya ako ngunit hindi ko ginlaw ang mga paa ko, kaya muli siyang humarap sa akin. Humiling ako. Si Gio, papatayin niyang kapatid ko. So kuya, use your brother to threaten you, ha? Nagigigil niyang saad at hinila ako papunta sa pwesto ni na Alden. Binitawan niya lang ako na makalapit na kami at saka niya malakas sa sinampal si Alden na nagpagulat sa akin. Pero parang wala lang yun kay Alden dahil hindi ko malang nakitaan ng emosyon ang asol niyang mga mata. Using Gio so that Alicia cannot escape, ha? She is a fool para paniwalaan na papatayin ko sarili kong kapatid. Nalaglag ang pangako dahil sinabihan niya akong tanga kung hindi dahil sa sinabi niyang kapatid niya si Gio. Anong ibig mong sabihin? Ah, yeah. Your brother happened to be my stepbrother. And even that he is mother is your mom, I don't care because he is my brother but you. You're nothing but a trash. Walang emosyong sagot ni Alden. You can get her because I don't need her anymore. I smiled painfully. I don't need you too. Good. You can escape from me and I will not hunt you anymore. Ani Alden at tumalikod na kasama si Bettina. Pero bago pa siya makalayo, muli ako nagsalita. Thank you. Sambit ko at agad siyang natigilan sa paghakbang. Pero hindi ko na yun pinansin bagkos tumalikod na rin ako. And that day, I'm finally free from the beast. Lumipas ang ilang buwan, lumalaki na rin ang tiyan ko. Isang buwan na lang lalabas ng anak ko pero hindi ko pa rin alam ang gender. Dahil mas gusto ko na malaman ang gender kapag nakapanganak na ako. Mas lumalakas na rin ang feeling. Cravings ko at masaya ako na binilinan ako ni Doktora na mga yon. Namuhay ako ng payapa at matiwasay. Nawala na rin ang mga pasa at sugat na dulot ng pambubugbog ng asawa ko. Ang masasabi ko lang nasa maayos na akong kalagayan. Sa kondo ko ni Doktora na mag-isang naninirahan dahil lumipat na raw siya sa bahay na pinatayo nila Brennan. Pero kahit ganun pa rin, hindi pa man niya ako nakakalimutan bisitahin. Isang araw na pagdesisyonan kong pumunta sa convenience store na malapit ng rito. Dahil may pocket money naman ako na bigyan ni Doktora ay may pambili ako. Pinipilit ko pa nga noon si Doktora na gusto ko magtrabaho para ako nang gumastos sa mga kailangan kong bilhin. Ngunit pinagalitan ako nito at sinabihan na kaya niya naman akong gasasan. Kaya wala na ako nagawa. Dahil ayoko naman ma-stress pa si Doktora sa akin eh. Nakikita rin na nga lang ako. Bumili lang ako ng tatlong siopaw at gatas na rin. Matapos yun, bumalik na rin ako sa konto. Pumasok ako, ngunit nang makapasok ako ay bumungad sa akin na babaeng malaki. Ang galit sa akin at kay nanay. May kasama pa itong mga gwardya. Oh, it's good you're here, bungad niya. Parehas nga kayo ni nanay mong makapal ang mukha. Dahil kahit alam mo ang ginawa ng nanay mo sa pamilya namin, may kapal ka pa na mukhang makitira sa bunso kong anak. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. I bet you're also a good digger. At ang anak ko pa talagang pinapagasas mo sa lahat ng pangangailangan mo. Ayoko po ng gulo. Ani ko na lamang para tumigil na siya. Fine, you can leave then kung ayaw mo talaga ng gulo. Pagbaya niya sa nga ngumisi. I nodded. Kukunin ko lang po ang mga gamit ko. Oh no! Anong kukunin mong gamit kung hindi ka naman bumili ng mga yon? Nagulat ako sa sinabi niya pero may parte sa utak ko na sinasabing tama siya. Dalulangan naman talaga akong gamit na lamang yan ay galing sa pera ni Doktora. If you insisted to get your imagination things, I'm sorry to inform you, but we put it in the trash because that things are trash as well as wear it. Napahagit labi ako para pigilan ang luha kong tumulo. Ngunit hindi ko inaasahan nang biglang lumapit sa akin ng mga guard. Kinuha ko pagkain ko at wallet. Oh, the poor girl is acting like a victim.
But even you're pregnant, I don't care because I know that it's not my grandchild. Ilan na nga ba nakagalaw sa'yo bago ang anak ko? I bet sobrang dami. I cut her off. Tama na po ang pang-iinsulto. Aalis na po ako. I leave and I did not wait for her response. Akala ko tapos na ang paghihirap ko, pero pinaranas lang pala sa akin ang saglit na kaginhawaan. Ilang oras na ako naglalakad sa kalsada pero hindi ko alam saan tutungo. Gabi na rin at delikado para sa buntis na tulad ko. Pero nang magagawa ako kung wala naman akong alam ni isang mapupuntahan ko. Tila nanlalabo na rin ang paningin ko dahil sa pagod at gutom, kaya napagdesisyonan ko muna ang umupo sa may gilid kung saan may nakikita akong karton. Pero kahit ano pa man ang pahinga ko ay mas lalong lumala ang panlalabo ng paningin ko kada minuto. Nilalabanan ko naman ito pero sadyang pagod na ako. Alicia! Dinig kong sigaw ng pamilyar na tinig bago ko mawala ng malay. Naalimpungatan ako na maramdaman kong may humahaplos sa buhok ko. Na magmulat ako ay agad ako natigilan nang bumunga na tao sa akin. Alden? Nanayo ang lalamunan ko nang banggitin ko ang pangalan niya. You're awake! Aniya at tumayo. Wait me here. I'll just call the doctor to check you up. Nang matapos si Alden yung sabihin, agad siyang lumabas samantalang ako natitigilang napatingin sa pinto kung saan siya lumabas. Naigala kong paningin ko sa kwarto ay doon ko napagtanto kung nasan ako. I'm in the kingdom of a beast again and I should escape from here. Agad akong kumilos at tinanggal na nakatusok sa kamay ko. Natingin ko ay dextrose. Kahit nangihina, tumayo ako at naghanap ng ibang way para makalabas dito bago pa siya muling bumalik. Pero nawalan ako ng pag-asa dahil ang tanging ligtas lang na labasan para sa isang buntis sa tulad ko ay ang pinto palabas dito. Napayuko na lang ako at napabuntong hininga. Maya-maya pa'y narinig kong pagbukas ng pinto, kaya napangat ang tingin ko at nakita kong pumasok si Alden at nakahinga ako na maluwag na makita kong kasama niya si Doktora. Carmina, oh my gosh, what did you do? Nagugulat itong saan habang nakatingin sa kamay ko. Nangin ko lang napansing dumurugo. Malamang dalyon sa biglang pagtanggal ko ng karayom. Alicia, you should not do that. Agad naman saan lumapit at tinilamuli ako sa higaan ni Alden at saka ginamot nga ang sugat ko. Matapos niya akong gamutin, pinasadahan niya ako ng tingin at malamang tinitingnan ko maipababa akong ginawa sa sarili ko. Iaalis mo ako dito, Doktora. Mahinang pakiusap ko pero dahil tahimik ang paligid, sigurado ako narinig yun ni Alden. She hold my hand before answering me. Alicia, kasi kailangan mo muna magstay dito dahil tiya ko, hahanapin ka rin ni Mommy at papaalisin kahit saan ka man pumunta. Pero dito sa bahay niyo ni Kuya tiyak ako, hindi yun gagawin ni Mom dahil sinabi ni Kuya na hindi pa siya tapos sa pagpapahirap niya sa'yo. Kaya hindi yun pupunta rito dahil palatag ang loob niya. Agad kong tinanggal ang pagkakahawak ng kamay niya sa kamay ko. Kaya natigil siya sa pagsasalita. Akala ko ba, Doktora, poprotektahan mo? Kami ng anak ko sa pananakit ni Alden, pero bakit binabalik mo ako sa kanya para saktan ulit? Bulyaw ko, tinamapigilang mapaluha. Alicia, listen, okay? Kuya said that to Mom so that hindi siya makikialam sa'yo. And Kuya promised mo also na hindi ka niya sasaktan. Paliwanag niya. Umiling naman ako kaagad. Wala akong tiwala sa pangako ni Alden. Kung ayaw niya akong tulungan, ako ang hahanap ng paraan para makatakas ulit sa halimaw na kapatid mo. And you think you can do it? Ani Alden, kaya't napatingin naman ako sa kanya. Pero sadyang nanghinang tuhod ko at nanginig ang kamay ko sa tuwing nakikita ko siya dal sa takot at pangamba. I made sure that the security in this house is stronger than before and also you'll be staying in my room para mas lalo kitang mabantayan. At dahil mas kailan ko kayong bantayan ni baby at masikaso, hindi mo na ako papasok sa trabaho, wika ni Alden. Laglag naman ang panganiya dal sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? That means you can do anything to escape from me? Maring-ani niya at agad ako natigilan. Don't worry. I don't hurt you anymore and after you gave birth to our baby, we will file a divorce. Paper so you can have freedom and I will give you money to start a new life. Napatayo naman ako dahil sa sinabi niya. Das ano, kukunin mong anak ko? Eh di ba tinatanggi mo siyang anak mo? So bakit mo kami susustentuhan at pagpapakatatay? Bulyaw ko at wala na akong pakialam kung pagbuhatan niya man ako ng kamay dahil sa paninigaw ko sa kanya dahil ang importante ay mapaglaban kong karapatan ko bilang ina. He sighed. Look, I just said that so my friends won't hesitate to get you from me dahil kapag nalaman nilang buntis ka at akong ama, siguradong pagbabatiin tayo ng mga yun. Alicia,
Kuya promised to me that he won't get your baby and will sustain you even you're away. So please bear with it and also get a maid so that she can report your situation here. And don't worry also because I will visit you if I have free time. Paliwanag ni Tora at unti-unti naman akong kumalma. Pero pwedeng hindi na ako sa kwarto niya matulog. Ayos lang naman ako sa bodega. Ani ko. No way. You sleep in the bed and Kuya will sleep at the sofa. Sambit niya at tapakamot naman ako sa noo. Pero doktora, tila naiiyak naman ako kaya hinaplos niya ang ulo ko. She smiled. Huwag kang mag-alala. Dahil bukod sa maid na pinadala ko rito, ipapakabitan ko rin ang CCTV ang kwarto at iba pang parte ng bahay para mabantayan. At masigurado ko talagang hindi ka sasaktan ni Kuya. Wow! You really trust not my words, ha? Huh? Alden hissed but doktora rolled her eyes kaya natawa ako. Mood swings. Of course, I'm just being assured na hindi mo siya pagbubuhatin ng kamay. Kung pwede nga lang, dito muna ako tumira, gagawin ko eh. But Brennan would probably miss me. Dahilan ni doktora. Aha, baka ikaw makamiss. He mocked. Hi, shut up. Inis pang sali doktora at bumaling nang muli sa akin. Sige na Alicia, I need to go. I nodded pero nababahala pa rin talaga ako. Alicia's POV. Matapos makalis si doktora, hinarap ko si Alden. Hindi mo na kailangan magpanggap na concern sa akin at sa baby. Ani ko at kita ko namang kumunot ang noo ni Alden. Ikaw na rito sa higaan mo. Doon na lang ako sa bodega. Ngunit nang akma na dapat akong aalis, sinawakan ni Alden ang braso ko. Kaya napitlag naman ako at agad iniwas ang braso ko sa kanya. Look, all my words are true, okay? Seryosong ani Alden at napawang naman ang labi ko. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Nababait na siya sa akin ngayon. Damn those lips! Ha? Takang talong ko dahil hindi ko maintindihan ko ano ang kinagagalit niya sa labi ko. Kaya itinikom ko na lamang ang labi kong nakaawang. Napahilamos naman si Alden sa mukha. Stay here. I'll just get food for you. Ani at tumakbang napapalapas pero sumunod naman ako sa kanya. Kaya't napabaling siya sa akin ang tingin. What are you doing? Stay here. Umiling naman ako. Gusto kong bumaba. Saad ko't napabuntuhin nga naman siya bago tumango. Careful. Saad niya habang bumababa kami sa hagdan. Should I transfer the room in the first floor so you won't need to go down? Sabi ko naman kasi sa'yo doon ka na lang sa bodega eh. Ayun, nasa first floor yun oh. I murmured. Okay, I'll just call tomorrow. The engineer and architect so that they can style and fix it. Kibit balikat na ani Alden at napamaang naman ako. Okay lang naman sa akin dun eh, kahit di mo na ipaayos. Kontra ko. Ngunit napati ko ang labi ko at bigla na bumaling siya sa akin. Sinaman ako ng tingin. Makinig ka na lang, okay? Halata na ang inis sa tinig ni Alden. Kaya napaiwas na lang ako ng tingin. Dahil baka kapag may lumabas pa sa bibig ko na salita, pagbuhatan niya na ako ng kamay. I'm not mad. Maringani ni Alden ang mapansin. Naiiwasan ko pa rin ang tingnan siya mula pa nang makarating kami sa kusina. Wala naman akong sinabi. Saad ko, ngunit napapitlag ako ng hawakan niyang braso ko. Kaya napatayo ako sa kinaupuan ko at lumayo sa kanya. Hindi na ako kumakontra sa sinasabi mo. Huwag mo lang ako sasaktan. Hindi ko napigilang maluha at makaramdam ng takot kahit pa wala naman siyang ginagawa. Natitigil na naman si Alden na napatitig sa akin. Ngunit tumakbang pa rin sa papalapit kaya umatres ako. Look Alicia, I won't hurt you, hmm? Tinaas pa ni Alden ang dalawang kamay para ipahiwatig na wala siyang gagawing masama. Sit again and I promise not to touch you. Tumango ako na makita siyang naupo na kaya sumunod na rin ako na upo sa katapat niyang upuan. At sakto naman pagdating ng pagkain dala ng matandang katulong. Ngunit nagulat ako na makilala ko siya. Aling Dita! Masiglang tawag ko. At tulad ko'y gulat din siyang napatingin sa akin. Ikaw ba yan, Alicia? Napabawang nasaad niya. At gumiti ako at saka tumango. Abay, lalo kang gumagandang bata ka. Anong ginagawa mo rito? Ani at bakas pa rin ang gulat sa mukha nito. Napakamot naman ako sa noo at tumingin kay Alden na ngayon titig na titig pala sa akin. Kaya nag-iwas tingin ako at saka maling bumaling kay Aling Dita. Nakikitira po. She's my wife. Putol ni Alden sa sasabihin ko. At nakita kong mas nagulat si Manang. Saka bumaba ang tingin sa tiyan ko. Ikaw yung sinasabi ni Ma'am Carmina na kailan kong bantayan at ingatang buntis? Ani at napakagat naman ang labi ko saka tumango. Aba, ilang months na ba yung tiyan mo, iha? 8 months ho. Maikling sagot ko. She smiled kaya nakita kong pagkulubot ng mukha niya
Pero kahit ganun na natili pa rin siyang maganda, kahit bakas ng katandaan sa mukha niya. Isang buwan na lang mahagita mo ng anak mo. Ano bang kasarian yan? Napakamot naman ako ng kilay. Hindi ko ho inalam dahil mas gusto ho kapag nanganak na ako at saka ko malalaman ang kasarian ng anak ko. Ganun ba? Sa tingin ko, babae yan dahil napakaganda mong magbuntis. Galak na yan saan? No, it's a boy because I made sure I bury... Hindi na tuloy ni Alden ang sasabihin niya na magpeke ako ng ubo. Alam niyo manang, ba't di niyo kami sabayan sa pagkain? Tabi po tayo. Ay, mamaya na iha. Kumain muna kayo, tinilinisin ko muna ang kusina. Nilitian niya ako bago umalis kahit napanguso na lamang ako. You know her? Basag ni Alden sa katahimikan. I nodded. Isa siya sa mga tumulong sa amin na nasa lansangan pa kami. Should I reward her? Wika ni Alden at napakunot naman ang oko. You said she helped you, so I give her additional salary. Malumanin niyang paliwanag. Eh, ikaw ang bahala. Sabi ko na lamang para hindi na mapahaba pa ang usapan namin. Pagkatapos kumain, dumiretso na kami sa kwarto niya. Your clothes are in that closet. I bought for you and I have extra toothbrush in my bathroom. You can use it also and other stuffs, he said. Salamat, ani ko bago pumasok sa banyo. Nang matapos ako makaligo, doon ko lang naalala na wala akong dalang susuotin. Simula nang mabuntis ako ay naging makakalimuti na rin ako, kaya binalot ko na lang sarili ko sa bathroom bago lumabas. Nang makalabas ako ay nakita ko naman si Alden sa sofa, hawak ang isang libro at tahimik na nagbabasa, kaya nakahinga ako ng maluwag at dali-dali na lamang kumuha ng damit. Matapos yun, pumasok muli ako sa banyo at nagbihis. It's late, you should sleep, saad ni Alden. Tsaka binaba ang librong hawak niya para tingnan ako. Nang tingnan kong oras, napapanguso ako dahil 7 p.m. na naman. Anong late doon? Mamaya lang ang basa pang buhok ko. Dahilan ko na lamang at saka umupo sa higaan. Di niya naman ako pinansin bagkos, tinoon niya ulit ang paningin sa libro. Mamaya pa'y bigla ako naramdaman na gusto kong kumain ng siopaw, pero nahihiya naman ako kung sasabihin ko yun kay Alden, pero gusto ko talaga eh, bahala na. Alden? Pagtawag ko at napatingin naman siya sa akin. What? Tanong niyang hindi inalis ang paningin sa librong hawak. Pwede ba akong lumabas pero kahit sa mama ka, bibili lamang ako ng siopaw? Malumanay pang sabi ko. You can't fool me, woman. Alam kong ganyang arte mo. Seryosong sabi ni Alden kaya nawalan ako ng pag-asa at tumiga na lang tsaka nagtalakbong ng kumot. Hindi ko alam pero bigla ako naiyak dahil hindi ko nakuha ang gusto kong kainin. Mas dumala na talaga ako ngayon at mas naging emosyonal. Hmm? Para siopaw lang naman ayaw niya pang ibigay. Kala ko pa naman nagbago na siya pero halimaw pa rin siya. Masamang halimaw. Nakatulog na lamang ako sa pag-iyak pero muli na naman ako nagising dahil bigla ako nagutom. Naakbang bababa na ako nang mapansin kong pagkain sa side table. Siopaw! Agad ko naman yung kinuha at nang ilipot ko ang paningin ko, nakita ko si Alden na mahimbing na natutulog. Matapos kong kainin ang lahat ng siopaw, pumunta ako ng banyo para mag-toothbrush. Pero nagtaka ako ng pagkalabas ko ng banyo ay wala na si Alden sa kanyang higaan. At bukas na rin ang pinto pero mas nagtaka ako dahil pumasok si Alden. Nahalatang natataranta at nang makita ko'y tila nakahinga siya ng maluwag. Where have you been? Seryosong wika ni Alden at tatakot naman ako sa ekspresyon niya ngayon dahil ganyan siya kapag galit sa akin at pinagbubuhatan ako ng kamay. Napatras naman ako at tinago sa likod ang kamay ko na nagsisimula ng manginig. Nag-toothbrush lang ako pero lalo ko natakot nang wala na ako matrasan dahil malamig na pader na yon. Samantala si Alden ay patuloy pa rin dumalapit kaya't napapikit na lamang ako at inantay ang paglapat ng kamay niya. Parang awa mo na huwag mo akong sasaktan. Hindi ko na uulitin. Huwag mo lang kaming saktan ni baby. Humihikping ani ko at masalang lumalala ang pag-iyak ko. Nangawa ka niyang braso ko. Hindi ko na ulit uulitin. Maawa ka, tama na. Alicia. Pagtawag ni Alden kaya napadilat ako ng mata. At nung magkasalubong ang tingin namin, di ko nakita ang galit sa mata niya tulad ng madalas kong nakikita. Bagkos nakita ko ang awa at guilt doon. I'm sorry. I won't hurt you. I'm just worried dahil baka napapaano ka. Hindi ka galit? Humihikping tanong ko, tinila niya naman ako at ikinalong sa bisig niya. Di naman ako nakapalag dahil maski ako'y nagulat sa ginawa ni Alden. I am mad but not on you. I'm mad at myself because I made you suffer. Kung sana hindi ako nagpadala sa galit ko, di sana ganito ang mangyayari. Bulong ni Alden at naramdaman ko ang paghaplos niya sa ulo ko. Carmina is right. A beast like me don't deserve your beauty and kind heart.
Dagdag pa ni Alden. Nang kumalma ako, lumayo siya sa pagkakayakap sa akin at inalalayan akong mahigang muli. I'm sorry for everything. I know it's not enough heal the trauma and pain I've caused to you, but I'm really sorry. He sincerely said. And if you have need, sabihin mo lang ako na mabili ko at kung may gagawin ka man, kahit tulog pa ako, gisingin mo ako nang maalalayan kita at maasikaso. Sige, pagsang-ayon ko na lamang dahil ayoko siyang magalit at mapahaba pang usapan namin. Matulog ka na, saad ni Alden at ngumiti sa akin at sa buwan na nakasama ko siya, ngayon ko pala nakita ang ganoong ngiti niya. His genuine smile. Lumipas pa ang dalawang linggo'y naging maayos ang pagkasama namin ni Alden. Naging mabait at maalaga siya sa akin na nakakapagtaka dahil ilang buwan lang naman akong nawala sa tabi niya pero para na siyang ibang tao. Inalalayan niya ako sa lahat ng oras at binibili niyang lahat ng gusto ko nang walang reklamo. Napansin ko rin may pag-iisip patatong si Alden at masyadong overprotective na minsan kinaiinisan ko and at the same time natutuwa ako. Minsan pa nagigising ako na nararamdaman ko ang kamay sa tiyan ko o kaya sa buho ko ang tanging dahilan alamang ay titingnan lang daw niya ako. Kung ayos lang ba kami ni baby sa dalawang linggong pagsasama namin. Nang maayos, hindi na ako natatakot pa sa kanya. Dahil pinaparamdam niya sa akin na wala na siyang gagawin masama at gumagaan na rin ang loob ko sa kanya dahil sa pinapakita niya. At kahit nga papaano, may tiwala na rin ako sa kanya kaya hindi na ako bumalik, tumakas. Araw-araw din siyang humingi ng tawad sa lahat na nagawa niya, ngunit hindi ko pa rin siya magawang mapatawad. I guess healing and forgetting takes time. Samantalang si Doktora may tiwala na rin sa kuya niya, kaya ipinatanggal niya na ang mga CCTV camera na pinalagay niya sa buong bahay para bantayan ako. Kaya ang naiwan lamang na CCTV dito ay ang nasa bahay lamang ni Alden, simula nung bago pa ako tumira dito. Pero kahit ganun, narito pa rin naman si Aling Dita dahil nga gusto ni Doktora may magbantay pa rin sa akin. Binalita din sa akin ni Ate Alden na nasa maayos ng kalagayan ng kapatid ko na nasa ibang bansa kasama ng lola niya at nag-aaral doon. Kaya sa video call na lamang kami nakakapag-usap. Ngunit na nga ako naman si Alden na pag natapos na daw ang pag-aaral ni Gio ay pauwi niya na ito ng kapatid upang may makasama ako. Ngunit hindi pa rin talaga ako makapaniwala na kapatid nila si Gio. Pero kahit nga ganon, wala nagbago sa pagtingin ko sa kapatid ko. Dahil kahit alam kong kaya siyang protektahan ni na Alden at ibigay ang lahat ng gusto niya, handa pa rin akong isakripisyong lahat, maprotektahan lamang siya. At hindi ko makakalimutan na iparamdam sa kanya ang pagmamahal na hindi nabibili ng kahit ano paman. Ngunit ang akala ko'y magiging maayos ng lahat. Pero isang gabi, habang wala si Alden dahil may importante daw siyang gagawin, sa kumpanya niya ay dumating ang kanyang ina. Alam ko wala akong kakampi sa bahay na ito ngayon. Dahil maski si Aling Dita'y wala dito, dahil day off niya sa araw na to. Samantala ang mga gwardiya naman tila takot sa ina ni Alden. Oh well, well, well. Tama ngang balita ko na inaalagaan ka na ni Alden imbes saktan. Aniya at gumisi sa akin. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? I cut her off. Umayos na ho kayo. Wala ho akong balak patulan kayo. Oh wait, don't you want to hear the story? Nakakalokang tanong niya ngunit hindi ko na siya pinansin at akmang lalampas na siya na masini siyang magsalita. Once upon a time, there's a poor woman who applied to be a maid and the royal family gladly accepted because they assumed that she's kind. But there's an emergency that happened, so the parents of the prince need to be away while the prince left alone with his maid. And that's when the witch maid started the evil plan for her. She abused and raped the prince. Tumigil ka! Bulyaw ko at naramdaman ko pa ang pagtulon ng duha ko. Hindi yan magagawa ni nanay. Pero natigil ako sa pagsasalita nang may ibinato siya sa mukha ko at nagsiglagdagan iyon sa sahig. Nang tingnan ko mga yun, nakita ko mga larawan na isang batang lalaki na may asul na mga mata. Nang lumuhod ako upang kunin ang isa sa mga yon, mas lalo ko napaluha. Ang batang lalaki nasa litrato, purong-puro ng pasa at sugat sa katawan. Nakikita ko pa sa ibang litrato na may parang sunog na balat ang bata sa likod. Napapikit na lamang ako nang hindi ko na makayang tingnan ang ibang litrato. At kahit di ko tanongin kung sino yon, sigurado akong siya yon. Kaya pala ganun na lamang ang galit ni Alden kay nanay. May malalim pa palang dahilan ng lahat. Ginawa niya sa akin ang ginawa ni nanay sa kanya.
Pero sa tingin ko'y mas malala ang ginawa sa kanya kaysa ipinarusa niya sa akin. Ang batang iyan ay ang anak kong lalaking si Alden. At tingin ko alam mo na kung sino may gawa niyan. Sambit niya at kita ko ang pamamuon ng luha sa asul niyang mga mata. Umiling ako ng umiling. Hindi matanggap ang pumapasok na ideya sa utak ko. Hindi yan magagawa ni nanay. Humihigping saad ko at mas talong umagos ang luha ko sa mata ko. Kaya kung meron ka pang natitirang konsensya, iha, ako na mismo makikiusap sa'yo. Umalis ka na. Dahan-dahan naman ako napaatras. Parang kusang lumalayo ang paa ko mula sa bahay na ito. Dahil ang tanging alam ko lamang magiging payapa ng buhay nila kapag hindi na ako muli pang nagpakita. Nagpapaalala ko sa kanila ng mga ginawa ni nanay sa pamilya nila kaya kailangan kong lumayo at tumakas sa mga taong nasasaktan kapag nakikita ko. Malaya ako nakalabas mula sa tarangkahan dahil walang guard na humarang sa akin ngayon. Patuloy ako naglalakad at hindi na naman alam saan pupunta itang minuto na naglalakad. Wala pa rin ako makitang bahay, tanging puro kapunuan lamang ang nasisilayan ko. Ang tanging alam ko lamang pagod na ako at tumagdag pa ang humahapti at sumasakit na pa ako sa kadahilanan na kayapak lamang ako. Kaya sigurado akong puro nasugat ang pa ako dahil sa mga sangang natatapakan ko. Ilang minuto pang nakalipas nang laki ang mata ko na may masilain akong sasakyan kaya agad kong ibinigayway ang kamay ko. Tulong po! Sigaw ko at patuloy ibinigayway ang kamay. Tulungan niyo po ako. Laking ginhawa ko naman na huminto ang sasakyan. Bumukas naman ang pinto ng driver seat pero nanlalaki ang mata ko na makilala kung sinong bumaba doon. Alden? I trailed off when I called his name. Kahit padilim nakikita kong galit sa asul niyang mga mata. Where do you think you're going in the midst of the night? Mariin niyang tanong at dahan-dahan naman ako napaatras. Ramdam ko pa ang panginginid ng luha ko at panghihinan tuhod ko. Kaya wala akong nagawa kundi pumikit at antayin ang paglapat ng kamay niya sa pisngi ko. Ngunit imbes maramdaman kong malakas sa sampal, nadama ko ang mainit na higpit na yakap na nagpamulat sa akin. Damn it! Paano ko napahama ka habang naglalakad dito? Damdam ko ang pag-aalala sa boses ni Alden. You know, I can't imagine what I can do to myself kapag napahama ka. I just promise to myself that I will protect you from anything, even myself. Pero ngayon pa lang dapat ko na parusahan ang sarili ko dahil sa kababayaan ko. Inalis ni Alden ang pagkakayakap sa akin, tsaka marahang hinaplos ang pisngi ko. Are you okay, wife? May masakit ba sa'yo? Napaluha naman ako dahil sa inaakto niya. Ayos lang ako. Humihigping saad ko at tinanguan naman niya ako. Let me carry you. Sabit niya at binuhat ako papasok sa kotse niya. Di ko naman na nagawang tumanggi dahil tila pagod na ang katawan ko at ang tanging gusto ko na lamang ay makapagpahinga. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa mansyon at akmang bababa na ako nang pigilan niya ako. Wait, ako na magbubuhat sa'yo. Papasok? Hindi na ituloy ang sasabihin ko nang bumaba na si Alden. Pinagbuksan ako ng pinto. Siya rin ang nagtanggal ng seatbelt ko at pagkatapos muli niya naman akong binuhat. Kaya wala akong nagawa kundi iakap ang braso ko sa leeg niya. Pagkapasok pa lang namin sa malubong na sa amin ng mga guard, nahalatang gulat na gulat at makikita ko rin sa mata nila ang takot. You're all fired. Makawala kayong silbi. Galit na sigaw ni Alden. At agad naman ako napasiksik sa gilid ng leeg niya at tumigpit ang pagkakahawa ko sa damit niya. Oh, did I scare you? I shook my head kahit natatakot ako ng konti dahil sa pagsigaw niya. Gusto ko lang matulog. Of course you need to sleep. Kaya bukas mo na lang kainin ang dala kong sobaw para sa'yo. Tumango ako dahil ayoko ng mapahaba pa ang usapan namin. Ngunit na makapasok kami sa malubong sa amin ang ina ni Alden. Kaya wala naman ako nagawa kundi mas isubsob ang mukha ko sa gilid ng leeg ni Alden. Naramdaman ko naman ang paghalik niya sa buhok ko. What is the girl doing again here? Di ba pinalis ko ng walang hiyang babaeng yan? Bakit mo pa ba pinabalik? Dinig kong bulyaw niya. At anong karapatan mong paalisin ang asawa ko sa sarili naming bahay? Saad ni Alden at alam ko, iniiwasan niyang sumigaw. Son, don't you remember that woman is the daughter of the witch who... Shut up, Mom. I don't want to hear it. Mariing ani Alden at ramdam ko na mas bumilis ang paghinga niya. Kaya kusang gumalaw ang kamay ko upang haplusin ang likod niya at naramdaman ko naman ang pagkalma niya. Thanks, wife. Bulong ni Alden at kinitian ako. Oh my gosh, don't tell me that woman tamed you, that's why you act like that. Ramdam ko ang gulat sa tinig ng ginang.
Inalis naman ni Alden ang tingin sa akin at sigurado ako nakatingin siya sa ina niya na hindi ko makita ang reaksyon dahil nanatili ako nakasubsob sa leg ni Alden. "Then I won't tell you," mariing sagot ni Alden sa ina. "Go home, Mom. My wife needs to rest." "I can't believe you," sigaw ng ginang, pero hindi na yan pinansin pa ni Alden dahil nagsimula na siyang humakbang. Nang makarating kami sa kwarto niya, dahan-dahan niya ako iniupo sa kama. "Look what you did in your feet, baby. It's full of bruise," sermon ni Alden habang nakatitig sa mga paa ko. "Sana pala hindi na ako umalis, kung alam ko lang na mangyayari ito." Napayuko na lamang ako. "Hindi naman masakit." "Of course it hurts. Let me treat it," saad ni Alden at pumunta sa isang pinto. Pagkalabas, may dala siyang palanggana na may lamang tubig at medicine kit. "Sampalin mo ako kapag masakit ang paggagamot ko," seryosong saad ni Alden at umupo sa sahig. Ramdam ko ang pagiging maingat niya sa paghaplos ng talampakan ko habang nililinis niya ito, pero sadyang mahapdi iyon kaya napapaigik ako at napapakagat ng labi. "I said snappy when it hurts, pero tahimik ka lang dumadaing," saad niya at seryosong tumingin sa akin. "Should I slap myself for you?" My eyes widened because of what he said. "Ano ba kasing sinasabi mo? Ay ayos lang naman talaga sa akin." Ngunit bigla ni Alden hinaplos ang paa ko at kahit marahan yon, naramdaman ko pa rin ang hapde kaya't napakagat ako ng labi. "Aray!" daing ko. "Stop biting your lips, wife. Kung ayaw mo, tumigil ako sa paggamot sa'yo at ako mismong kumugat dyan sa labi mo." He seriously said that and I sensed na mukhang tututuhanan niya iyon dahil sa mariin niyang titig sa labi ko. "Oh, now I hate it. My friend is saluting because of it," he added at agad ng laki ang mata ko. Napababa ng tingin sa gitnang bahagi niya at doon ko nga nakita ang sinasabi niya. Tayong tayo. Kitang-kita ko ang pamumula niya kaya agad naman siyang nag-iwas ang tingin at tumayo tsaka pumunta sa banyo. Samantalang ako'y nanlalaki ang mga matang na iwan. Nang hindi pa si Alden lumalabas doon, napagdesisyonan kong humiga na lamang at magtulog-tulugan. Ilang minuto pa nakakalipas, narinig kong pagbukas ng pinto, kaya mas lalo pa ako nagpanggap na tulog. "Good night, wife. Sweet dreams." Dinig kong saad ni Alden at naramdaman ko na lamang ang marahang paglapat ng labi niya sa noo ko. Nagulat pa ako sa paghaplos sa malaki niyang palad sa sinapupunan ko, pero mas nagulat ako dahil sa huling salitang sinabi niya. "I love you, my beautiful beloved." And that night, I know that I tamed the beast. Alicia's POV. Sa nakalipas na araw, iniwasan ko si Alden kahit papatuloy lamang ang pangungulit niya. Dahil sa mga nalaman kong nagawa ni nanay sa kanya, napagdesisyonan ko na lumayo na lamang sa kanya. Parang dinudulog ang puso ko tuwing naalala kong litrato niya nung bata pa siya. "Aalis muna ako," wika ni Alden. At nang pagmasdan ko ang kabuoan niya, simpleng t-shirt at short lamang ang suot niya. Pero kahit na ganon, gwapo pa rin tingnan. "Hindi mo ako tatayungin, saan ako pupunta?" Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya, pero agad din naman akong umiling. "Hindi ko naman na ata kailangan malaman." Nagtataka pa rin ako sa lalaking to, dahil dati naman di siya nagpapaalam sa akin tuwing aalis siya. "Pero asawa kita. By the way, sa bar lang kami ni Carlo. Magiinom lang kami. Pero hindi ako magpapakalasing and I won't talk to other girls. I promise," wika ni Alden at nagulat pa ako nang gawaran niya ako ng halik sa noo. Hating gabi na maalimpungatan ako dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Na makabangon ako'y tinignan ko ang sofa kung saan natutulog si Alden. Kaya nagtaka ako nang wala pa rin siya. Ako na lamang ang bumaba. Ngunit habang umiinom ng tubig, nakarinig ako ng ingay na parang may nabasag. Kaya inilapag ko ang baso at kumuha na lamang din ang kawaling nakita ko. "Sino man dyan?" sigaw ko habang hawak ang kawali. Madilim ang buong paligid at tahimik rin kaya narinig kong ingay sa sala. Dahan-dahan ako naglakad doon at nang makarating ako'y nakita ko pang isang matangkad na lalaki na nakatalikod. Kaya akbang hahampasin ko na dapat siya nang dala kong kawali na bigla itong humarap at doon ako natigilan. Dahil kahit madilim, nakilala ko ang mga asul nitong mga mata. Mahabang sandali pa ang nakalipas, nagtitigan pa kami nang bigla siyang yumakap sa akin at napansin ko pa ang buong bigat niya. "Alden, ano ba? Ang bigat mo!" Reklamo ko, ngunit ang loko, mas sumigpit pa ang yakap sa akin at tingin ko'y lasing ito dahil sa amoy ng alak. "May ipit si baby sa ginagawa mo," saway ko sa kanya dahil malapit nang matumba at agad namang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. "Oh, sorry baby,"
Sambit ni Alden sabay hamplos sa tiyan ko at hindi pa siya nakontento dahil lumuhod pa siya para pantayan ang tiyan ko. Did I hurt you? Tanong niya sabay haplos pa rito. I'm sorry. I just want to hug your mommy. Sabay halik sa tiyan ko kaya nagugulat ko naman siyang pinagbastan. At pagkatapos nga noon, tumayo na siya tilahad ng kamay niya. Kaya nagtatakang tiningnan ko rin naman siya. Wala akong pera, sagot ko. At nakita ko namang napabuntong hininga siya. At parang naiinis. Hindi naman ako nanghihingi ng pera dahil marami naman akong pera. Di ko na nga mabilang eh. Paliwanag pa ni Alden kaya napabosangot naman ako dahil sa kayabangan niya. Nang hindi ko pa rin pinapansin ang kamay niyang nakalahat. Ay siya na mismong humawak sa kamay ko at tinila ko paakyat. Agad ko naman siyang pinigilan sa pag-akyat niya. Di pa ako tapos uminom ng tubig. Fine, we'll go to the kitchen again. Ungot ni Alden at tinila niya naman ako papuntang kusina. Uminom naman ulit ako ng tubig. Tsaka marinig sana at uminom na naman. Makakailang inom ka? Pigil ang inis niyang sambit. Kaya napatingin ako sa kanya. Pwede ka namang mauna na. Kaya ako namang umakyat mag-isa eh. Ayaw. Nakanguso niyang saad kaya palihim ako natawa dahil sa inaasta niya. Pagod ako and I need sleep. Dahilan niya pa at kita ko ang dahil tinitigan kong mabuti ang mga mata niya at bahalata ang itim sa ilalim ng mga mata niya. Makakatulog ka naman na wala ako, sambit ko. Ngunit lumapit na siya sa akin at kinuha ang baso at saka hinawakan ng kapatid ko. Bitaw. Ayaw. Nakanguso namang sambit niya kaya hindi ko napigilan ang matuwa sa itsura niya. Kago, hindi bagay sa'yo. Natatawang ani ko ngunit agad din akong natigilan at napapikit upang hintayin ang paghampas niya sa bibig ko dahil sa pagmumura ko. Ngunit imbes na hampas ang maramdaman ko ay naramdaman ko ang isang malambot na kamay na nakadampi sa labi ko. At pagmulat ko'y sobrang lapit ng mukha ng asawa ko at doon ko lang realize na hinahalikan niya na pala ako. Kaya agad ako napalayo sa kanya. That is your punishment for saying a bad word. Nakangising sambit ni Alden at nagulat pa ako nang biglang buhatin niya ako at pa-bridal style. Let's deep. Ibaba mo ako. Baka mahulog tayo sa hagdan. Lasing ka pa naman. Naiinis sa sambit ko ngunit tinawanan niya lang ako hanggang makarating kami sa kwarto niya at ibinaba niya na nga ako sa higaan. Alam mo Alden, lasing ka lang kaya ka nagkakaganyan. No, I'm not. Wika niya, tumiga na rin ngulit nagulit ako. Nangapitin niya ako kaya't napahiga din ako. Doon ka sa sofa. Saway ko at pilit pang inaalis ang kamay niyang nakapalipot sa akin. Isa. I'm tired, wife. Let's just sleep. Bukas mo na ako awayan, hmm? Ani niya. I just want to be beside you. Even just for tonight. Bukas na bukas, pagsisitihan mo ko ng ginagawa mo. Saan ko? I won't. Good night, baby. Sweet dreams. Matapos nga ni Alden sabihin yon, hinalikan niya ako sa noo. Huwag mong ititry na tumakas, dahil hindi ka naman makakataka sa akin. Mabuti pang matulog ka na dahil makakasama sa inyong dalawa ni baby ang pagpupuyat. Wika pa ni Alden. Nagising ako na maramdaman kong wala na akong katabi. Pagkamunat ng mata ko ay agad ko ginalang paningin ko at doon ko nakitang wala na si Alden sa tabi ko. Hindi kaya paraginip lamang yung kagabi? Agad kong hinampas ang ulo ko dahil sa naisip kaya bago pa ako mabaliw sa kakaisip, pumunta na ako sa banyo nitong kwarto at nag-ayos at matapos nun, napag-desisyonan ko ng bumaba. Akmang babatiin ko na si Mana na ibang tao ang makita ko. Nang humarap siya ay mas lalo ako natigilan dahil ngayon ko lang napansin kung gaano pala talaga kagwapo ang isang to. Kaya hindi mahiwalay ni Bettina kahit niloloko siya nito. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin masyadong itsura niya dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Pero ngayon masasabi ko talagang napakagwapo niya. His perfectly thick eyebrows na lalo nagpapamukha sa kanyang masungit. His ocean blue eyes that can hypnotize a woman or even a boy. His pointed nose that can have a small mole in the center of it na mas lalo magpapadagdag ng kagwapuhan sa kanya. His red heart-shaped lips that I bet every girls want to kiss. His well perfectly shaped jaw na laging napakatiim kapag galit siya. When I lower my gaze, doon ko napapansin na matipuno niyang katawan kahit natatakpan to ng t-shirt na hapit na sa kanya. Ang katawan niya, dinaig ang mga modeling artista. He have this broad and muscular shoulder. And I know kahit nakadamit siya, may abs yang sigurado ko kinababaliwan ng mga kababaihan. All in he is totally amazing with a beast heart. Aham!
Natauhan ako nang bigla itong tumikim. "Dawn checking me?" tanong ni Alden. At nahihiya itong napaiwas ang tingin. "Luto na ang ulam pero sa tingin mo pa lang, mukhang akong uulamin mo ah. Si Manang?" Ani ko imbes pansinin ang sinabi niya. "May binili lang," wika ni Alden. At ang ganda na ng mga plato samantalang ako, natitigilan na namang pinagbastan siya. Yeah. By the way, may mangga dyan at bagoong. Binili ko din. Gumawa ako ng asin na may sili pero mamaya mo nakainin yon. Pagkatapos mong kumain ng kanin, saka bonus may siopaw rin. Paliwanag ni Alden habang nag-aayos ng mga kubiertos sa mesa. Kung hindi ako tumugon, tumingin siya sa akin. "Why aren't you moving?" "This past weeks, Alden, naninibago ko sa iyo at narinig kong sinabihan mo kung mahal mo ko. Puna ko at nakita ko namang natigilan siya. Anong ibig sabihin ng lahat ng yon?" "That's true. I really love you, wife," he sincerely said at lumapit sa akin. Tsaka pahinawakan ng pisngi ko. "Let's start again, wife, with our baby. I promise I won't hurt you." I shook my head and distanced myself from him. "Hindi madali magsimula muli, lalo na sa mga pinapagawa mo sa akin. The trauma you caused at me ay hindi madaling kalimutan. Kaya huwag mong sabihin hindi mo ako sasakyan. Ay ganun na lang kadaling magsimulang muli." Naiiling kong saad. At bigla ko naalala na nagawa kong nakalimutan dahil sa dami na nangyari. "Si Bettina, di ba? Buntis din siya. Kaya sa kanya ka na lang magsimula. Total eh, magkakanak na rin naman kayo." "I don't care about her," he shout. At nang makita ni Alden na natakot ako, agad nang lumambot ang ekspresyon niya. "Hindi sa akin ang bata at umamin na siya kaya don't overthink too much, baby. Dahil makakasama pa yata ang isa-isa kong baby." He tried to go near me. Pero umalis ako. "So nalaman mo na hindi sa iyong bata kaya inaalagaan mo ko. Para pagkatapos ko mga anak, kukunin mo naman ang anak ko?" Galit na saad ko at agad naman si Alden na pamaang. "Kung gusto mo talagang makabawi, Alden, patakasin mo na ako at magsisimula kami ng anak ko na wala ka. Please, Alden, let go of me. Dahil naalala mo sa akin lalo si nanay at alam ko, nasasaktan ka, kaya pakawalan mo ko." I tried to make reasons without triggering his trauma, pero mukhang hindi yun effective. Dahil base sa nakikita ko sa mata at mukha ni Alden, di niya kami pinakapakawalan ng anak ko. "No way," saan ni Alden at nabigla ako nang hatakan niya ako at ikulong sa mga bisig niya. "Please, I will do anything, wag ka lamang lumayo sa akin. Bitawan mo ko. Ayoko sa iyo, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako." Nagpupumigla sa saad ko at mas umiyak. "Please, I am tired being with you. Please don't leave me." Pagmamakaawa ni Alden at ramdam ko na parehas ko'y umiiyak na rin siya. Pero pinasampal ko siya kaya napaliw siya sa akin at kita ko pa ang pamamula ng pisngi niya. "Diba nangako ka na pagkatapos kong manganak, maghihiwalay na tayo? Kaya ano itong ginagawa mo, Alden?" Bulyaw ko sa kanya. Umiling naman siya. "I won't file an annulment anymore. I decided to stay and live with you and our child. Hindi ka lang abuser at rapist. Sinungaling ka rin." Pilit kong sigaw. "Yung ginawa mo sa akin na pang-abuso at pamilit na makipagtalik sa'yo hindi pa ba sapat bilang kabayaran sa ginawa ni nanay sa pamilya ninyo? Tingin ko kasi, sobra na yun. Sobra-sobra na." Mahina ako pang saan. "Mali ako. Sa'yo ako naghigante. Pero kung ibabalik ulit ang simula, sisiguraduhin kong sa nanay mo na ako maghihigante at hindi sa'yo." Seryosong ani Alden. Kita ko pa ang pagkuyom ng kamao niya. I sighed. At nahihirapan akong mag-isip ng dahilan para pakawalan niya ako. Hindi rin naman naiepekto kung tatakas ako dahil lagi niya akong paghahanap o nahuhuli. "Grabe ka. Patay ng nanay ko pero hindi pa rin naniniwala. Ang galit mo sa kanya?" Tila naman didismayang saan ko. Dahil bukod sa pagsira niya ng pamilya namin, hindi ko mapapatawad ang kahiyupan na ginawa niya. Bulyaw ni Alden at nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa sahig at tinakpan ang tenga niya na parang may ayaw siyang marinig. Namuuna rin ang pawis sa noo at leg niya at tila namumutla na rin siya. "Alden?" Pagtawag ko at lumapit sa kanya at hindi ko napigilang lumuhod at yakapin siya. Sinubsob niya naman sa gilid ng leeg ko ang ulo niya. At doon siya humagulhol, kaya kusa namang gumalaw ang kamay ko upang haplosin ang buhok niya. "How can I leave this broken man?
I can't. She abused and raped me when I was a child. Yaya Gloria forced me to do that thing. And while I will refuse to do it, she would punch, burn my skin, whip me with a belt, or lash and cage me in the basement. But she would not dare to hit my face because she loved it. That's why I hate this face. Sad ni Alden. At doon na ako natigilan. Alden? Pagtawag kong muli, pero hindi siya sumagot. At naramdaman ko na lamang ang pagbigat ng ulo niya at munting halik. Senyales na nakatulog siya. Naku, ano nangyayari sa inyong dalawa? Natauhan lang ako na marinig kong boses ni Aling Dita. Guard! Nakita ko naman agad nagsipasukan ang mga gwardya. At nang sabihin kong dalhin si Alden sa sofa, agad nilang sinunod at hiniga roon. Aling Dita, pwede niya pa po bang kuhanan ng damit si Alden dahil kailangan ko po siyang palitan? Utos ko at nanatiling nakatitig sa maamong mukha ni Alden. Naku, buti nang lamang at may mga sinampay ako dahil biri niya pa naman bawal daw pumasok sa kwarto niya. Saad niya at dali-daling umalis. Habang wala pa si Manang, hinubadan ko si Alden ng damit. Pero nang itaas ko pa lang ang damit niya, ay bumungad na sa akin na madaming peklat na parang isang halimaw ang gumawa noon. At nang madampian ang kamay ko ang likod niya, ay may naramdaman ako roon. Kaya kahit mabigat, ay pinatagilid ko na siya ng higa doon. Sumalubong sa akin na mas marami pang peklat na parang ang iba ay may sunog na balat pa dahil sa uri ng peklat. Agad nagsituluan ang luha ko at kinuhang kamay niya para idampi sa pisngi ko. Alden? Mas lalo pa akong humagulhol kaya't dumali din ang luha ko sa kamay niya na agad namang pinunasan. Pero muli naman akong natigilan dahil sa pagpunas ko noon. Natanggal ng tila makeup na tumatakip sa peklat niya roon. God! Totoo bang nagawa tong lahat ni nanay? Isa lang ang hiling ni Alden sa akin, ang hindi umalis. At kung yun nga makapagpapasaya sa kanya, tutuparin ko yun bilang pagbawi sa ginawa sa kanya ni nanay. Dahil sa maralang pag-iyak, natulog na rin ako sa tabi ni Alden. Dahil tila pagod din naman ako. Umakit pa at dahil malaki naman ang sofa niya rito sa sala, kasya kami at saka hindi na naman ako malikot matulog, kaya't siguradong hindi ako mahuhulog. Ngunit naalimpungatan ako na makarinig ako ng ingay, kaya mas sumiksik pa ako sa matigas at mabangong bagay na katabi ko, at naramdaman ko namang hinahaplos itong buhok ko. Can you please be quiet? My wife is sleeping. Dinig kong sambit ng isang tinig. Ang ingay mo kasi Ace, nagagalit ulit si Mr. Beast. Dinig kong saad ng pamilyar na boses. Shut up, asshole. Better pa rin ako ngayon dahil yakap niyang si Alden, ang babaeng bala ko sanang ligawan. Ani naman na isang tinig na pamilyar sa akin. Nang ma-realize kong nangyari, bago ako matulog at kunasan kami ngayon, napamulat ako ng mata at doon sumalubong sa akin ang matipunong dibdib. Nang itaas ko naman ang paningin ko, nagsalubong ang panginginig namin. Hi, baby. Bati ni Alden. Ngumiti sa akin pero hindi ko nagawang bumati sa kanya. Nang muling may magsalita. Oh, Alicia is awake. Dinig ko pang tinig ni Doktora. Kaya nagugulat akong napatingin kay Alden. Nandito sila? Tanong ko at tumayo naman siya. Don't mind them. Just sleep and hug me. Nakangiting saan ni Alden pero impeson din siya. Ay bumangon na ako at agad niya naman akong inalalayan. Hi, Alicia. Did the noise wake you up? Bati ni Kyle. Medyo. Ani ko nang iginala kong buong paningin ko ay nakita ko nang naroon pala ang mga kaibigan ni Alden. Sorry, Mrs. Ramsey. Hindi kasi masaway ang mga gunggong kong kaibigan. Ani Alfred. At ngiritian ko naman siya. Ngunit natigilan ako sa pagtitig sa kanya na may kumalabit sa akin. Ano? Baling ko sa kanya na ngayon ay nakabusangot na. Why are you smiling at him samantalang sa akin? Parang inis kang makita ang mukha ko. Ungot ni Alden at napamaang naman ako at hindi siya pinansin bagkos inilahad ko ang kamay ko. What now? Meron kang papel at ballpen? Ani ko at napakunot ang noo ni Alden. Pero nitusan niya pa rin ang kwartya na kumuha at nang maibigay niya yun sa akin. Tumayo ako at lumapit kay Alfred. Pwede magpa-autograph? Napahagat ang labi kong ani dahil sa kanya. Nahihiya ako. Matagal ko na talagang gusto na magpa-autograph sa'yo. Alam mo po ba na matagal niya na akong fan at crush na crush po talaga kita? Saad ko. At kita ko naman ang pag-iti niya kaya kinikilig naman ako. Sana sa'yo magmanang anak ko. It's a pleasure. Natatawa niyang aniya at narinig ko rin ang tawanan ng mga kaibigan niya. Oh,
kawawa naman ang isa dyan. Ayaw ng asawang magmana sa kanya ang anak nila. Dinig kong asar pa ni Ash. Deserve! Saad naman ni Carlo. Samantalang ako'y napatingin kay Alden at tahimik at tila nga naiiyak na. Thank you! Saad ko kay Alfred at ginawa ang papel at saka lumapit kay Alden para sana tumabay ulit sa kanya. Pero tumayo ito at naglakad papaalis. Ano nangyari? Ah, grabe! Sa tagal natin magkakaibigan, ngayon ko lang nakita nagkaganon si Alden. Tila namamanghang sagot ni Ace. Same here. Sa tagal namin magkarelasyon ni Alden, he never act like that. Hindi nga ata siya nagselos sa mga lalaking lumapit sa akin eh. Malumanin na saan ni Bettina, na nakahiling lang sa balikat ni Carlo. Hi Alicia, don't worry, I already move on. By the way, I'm sorry for everything. Tinanguan ko lang siya at ginitian niya naman ako. We finally see the vulnerable Alden. Ani naman ni Brennan kaya't napakunot ang noo kong napatingin sa kanya. Congratulations, Alisa. You finally tamed the beast. Mabuti pa sundin mo na lang si Kuya at lambingin. Suggest ni Doktora at ganitian ako. Aantayin namin kay sa dining area. Nang pumunta nga sila sa dining area, umakit na lang din ako sa kwarto ni Alden. Na makapasok ako ay nakita ko si Alden at nakahiga, nakatalakbong ng kumot. Kaya imbes galawin siya, pumunta na ako sa banyo para maligo. Sa lagdang araw, hirap na hirap ako sa pagligo dahil hindi biro ang laki ng tiyan ko na parang hindi lang isang sanggol lang naman iyon. Mabuti na lang talaga may bathtub dito sa banyo ni Alden kaya ibinabad ko na lamang ang sarili ko dito. Ngunit maya-maya natigilan ako nang bigla pumasok si Alden sa banyo at doon ko lang na-realize na hindi ko nasara ang pinto. Lumabas ka. Mariing saad ko. At ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Kaya mas inilubog ko na lang sarili ko sa bathtub. Aha? Imbes na lapitan ako at lambingin, ay narigo ka muna ha? Sarkasikong sabi ni Alden at napakunot ang noo ko. Bakit naman kita lalambingin? Balik na tanong ko. He sighed. Grabe kapag ikaw nagtampo, andakit ang suyuin agad. Tapos ikaw di mo malang ako susuyuin? Hindi mo ba ako mahal? Nagtatampong sambit ni Alden. Hindi. Diretsyang sagot ko at napamaang naman siya. Ah, yeah. Bakit nga ba ako nagtanong pa? Sino ba naman kasing magmamahal sa lalaking inabuso at ginahasa siya? Bulong ni Alden sa kanyang sarili pero rinig ko naman. Sorry, ako lang palang mahal ka. Sige ha, aalis na ako. Di na ako nakasagot nang umalis siya kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagligo at mamaya na lang ko siya kakausapin. Nang makalabas ako, hindi ko na naabutan si Alden. Kaya bumaba na ako dahil baka nasa dining na rin siya. Na makababa ako ay nakita ko na sila doon. Na masaya nagsasalo-salo. Alicia, join us! Ani doktoran agad kong tinanggihan at tumabi sa pwesto ni Alden. Nang makatabi ako ay agad medyo tumagilid si Alden ang upo at masaya nakapag-usap kay Bettina. Nakatabi niya rin. Hindi mo pa nilalambing. Bulong ni doktora nakatabi ko rin. I shook my head. Bakit ko ba pa kasi siya lalambingin? Eh wala naman akong kasalanan. Ani ko at saka ako kumuha ng pagkain. At dahil may nakita akong crab, yun ang kinuha ko. Napahagat naman ako ng labi dahil hindi ko alam kung paano nga bubuksan iyon. Gamit lamang ang tenedor at kutsara tulad ng ginagawa ni na doktora. Nakakaya naman kung magkakamay ako. Bago ko pa itabi nila ang crab na yon, may kumuha na sa akin kaya napatingin naman ako kay Alden na kayo'y seryoso lamang na binubuksan iyon. At nang matapos na nga iyon ay nilapag niya ulit sa plato ko. Salamat, ani ko pero hindi niya ako pinansin kaya napanguso na nga lamang ako. Ngunit muli siyang kumuha ng crab at binaksan niyang muli iyon tsaka inilapag muli sa plato ko. Dahil seafoods lahat ang kakainin, ay tinuro ko kay Alden ang gusto ko at walang reklamo yun naman yung binabalatan. Pero napansin ko nga na hindi siya nakakain dahil sa ginagawa. Ah! Ani ko tinapat sa bibig niya isang hipon pero umiling lamang siya. Bilis na! Lalambingin kita mamaya. Agad naman siya napatingin sa akin at ibinuka ang bibig niya at saka sinubo ang hipon. Siguraduhin mo. Natawa naman ako at tumango sa kanya at rinig ko rin ang tawanan ng mga kaibigan nila. Sana all may naglalambing maya-maya. Asar ni Ash at ngumiti naman si Alden na para nagyayabang. Grabe, huwag kang ngumiti.
Nakikiripihan pa rin ako dahil masanay ako na walang emosyon mo mukha o kaya galit. Shut up! Ingit ka lang. Pangaasar ni Alden at muli bumaling sa akin. Tsaka ang mga na parang napapasubo kaya kumuha ulit ako ng hipon at isinubo sa kanya. Alicia's POV. Na matapos ang dinner, nagpaalam na rin sila doktora samantalang kami pumanik na sa kwarto. Na matapos ko mag-toothbrush, sumunod na rin si Alden at naligo pa siya kaya umupo muna ako sa kama. So sa panong paran mo ako lalambingin? Makulit na ani Alden at nagpamadaling tumabi sa akin. Tsaka iniga ang ulo niya sa hita ko kaya hinaplos ko naman ang buhok niya. It's really relaxing when you do that to my hair. Napapapikit niya ang saan. Alden, ikwento mo nga sa akin kung anong ginawa sa'yo ni nanay ng bata ka pa? Diretsang sabi ko. Nakita ko naman natigilan siya. Wife, forget it. Sambit ni Alden at tumagilid sa higa at saka hinaplos ang malaking tiyan ko. I regret telling you that. I'm trying to forget it but it's like a nightmare always haunting me. Napaluhan naman ako. Hindi ko inaasahang magagawa yun ni nanay dahil matagal kami sa isang isla nakatira at napapunta lang kami rito nang mamatay si tatay dahil makilaki daw ang kita rito kaya kailangan naming lumuwas. Anik at nagpatuloy lang si Alden sa pag-aplos ng tiyan ko habang nakikinig. Hindi ko nabalitaan na nagkatulong si nanay dahil baker naman siya at madalas siya umalis tuwing maide-deliver siyang cake pero natigil yun ang biglang isang araw. Nagdala si nanay ng lalaki sa bahay which is ang papa mo. Sa una mabait siya hanggang sa binubugbog niya na si nanay pero kahit anong takas namin, di namin magawa. He sighed. But that's impossible because that Yaya Gloria I met cannot even cook or don't know anything about kitchen stuff. Kaya inasign na lang siya ni mom sa pagbubantay sa akin. Pero nung umalis si mom dahil may business trip siya, doon nagsimula ang lahat. Si Carmina ay nasa bakasyon kasama si Lola, kaya ako lang naiwan sa mansyon namin kasama si Yaya Gloria. At doon siya nagsimulang pahirapan ako at gahasain. At tila natutuwa pa siya kapag nakikita ako naghihirap. Anong pangalan ang sinasabi mong Yaya? Mariing tanong ko. Napakulat naman ang noon ni Alden ang tumingin sa akin. Pangalan ng nanay mo. Sabihin mo ang buong pangalan. Nagsisimula na ako magalit. Gloria Bella Mendez. Sagot ni Alden at agad akong napapikit para ikalma ang sarili. Alden, mas lalo naging masagana ang pagtulo ng luha ko. Hindi siyang nanay ko. Napabalikwas naman si Alden ang higa. Inawakan ang braso ko. Wife, what do you mean? Kakambal siya ni nanay. Sagot ko at kita ko naman ang panlalaki ng mata ni Alden. Dahil ang buong pangalan ng nanay ko ay Gloria Isabella Mendez. At ang sinasabi mong babaeng yaya mo, tita ko na matagal na naming di nakikita dahil umalis siya sa isla at pumunta dito sa syudad. Pero nang subukan siyang hanapin ni nanay, patay na raw ito at nakita ko pa mismo ang puntod nito. No way! Tila natigagal din si Alden sa relaman. Napahilamos ng mukha. Alden? Pagtawag ko pero tumayo siya tila natatakot. Nalapitan ako. I will investigate it. Matulog ka na. Aniya, tuluyang umalis samantalang ako'y naiwang luhaan. Sumasakit na ang ulo ko na magising ako at dahil doon, hindi ko muna naisipang bumaba. Maya-maya biglang bumukas ang pintuan at nakita ko naman si doktora palang isang tray na naglalaman ng pagkain. Alicia, you need to eat. Nasaan si Alden? Tanong ko. May importante lang ginagawa, kumain ka muna. Aniya at agad ko namang sinunod dahil nagugutom na rin naman ako. Ngunit tumipas pang isang ligoy walang umuwing Alden. At sa tuwing tinatanong ko naman si doktora, may importante lang daw ginagawa at babalik din naman daw. Pero iba ang kutob ko at sigurado kung dali yon sa sinabi ko. Alicia? Pagtawag doktora at napapansin ko na madalas ng pagbisita niya rito. At minsan din dito na siya natutulog para bantayan ako. Uuwi si kuya ngayon. Nanlaki naman ang mata ko. Talaga doktora? Galak na tanong ko. Tumango naman siya at ganitian ako. Aalis muna kami ni Manang. At may kailangan kaming bilhin. Ngiritian ko naman siya. Sige, ingat kayo doktora. Namakaalis si doktora na isipan kong surprise si Alden para mawala ang pagod dahil sigurado ko sa nakalipas sa ilang linggo ay abala siya sa pagtatrabaho. Nagluto ko na masasarap na putahin alam kong paborito niya. Matapos noon sinuot ko ang magandang dress na nakita ko. Siguradong matutuwa ang daddy niyo, baby, kapag nakita niya ito. Pagkakausap ko sa mga anak ko na nasa sinapupunan ko. Inabot na pala ako ng gabi sa paghahanda. Matapos sumahabang sandali ng paghahanda, narinig ko pang katok sa pinto kaya agad naman akong pumunta sa pintuan upang pagbuksan niyan sa pag-aakalang si Alden iyon.
Ngunit agulat ako na makita ko sino yon. Kuya Carlo, nakangiting body ko. Naku kuya, wala pa dito si Alden. Hindi naman po si Alden ang sadya ko eh. Seryosong sambit niya. At na makapasok siya ay nahalata akong pamumula ng mukha niya. Lasing ka ba, Kuya Carlo? Tanong ko. Nakainom lang. Maikling sagot na't mas pinakatitigan ako kaya ako na nag-iwas ang tingin at tumalikod. Ah, kuya, maupo ka muna po. Aloko nang hindi siya sumagot. Humarap ako sa kanya. At nagulat ako nang bigla niya akong hapitin. At talikan bigla ngunit dahil sa pagkagulat, hindi ko siya natulak agad. At doon ko nakita ang asawa ko na nakatingin sa amin at ang asol niya mga matay punong-puno ng galit. Agad kong naitulak si Kuya Carlo at lumapit sa asawa ko, ngunit na makalapit ako'y humakbang siya paatras. Alden, mali ang iniisip mo. Naiiyak na sambit ko ngunit imbes na sagutin niya ako, agad siyang lumapit kay Kuya Carlo at sinugod to ng sapa kaya agad akong napatili at pilit inaawat sila. Ngunit kahit anong pigil ko sa asawa ko, hindi siya tumigil hanggang makontento siya. Gago ka? Anong ginawa akong kasalanan sa iyo para traidorin mo ako ng ganito? Itinuring kitang kaibigan at kapatid, pero ganito pa ang igaganti mo sa akin? Galit na sigaw ni Alden. Hindi mo alam ang kasalanan mo, eh diba? Dahil nga sa iyo, pilit siyang lumalayo sa akin? Balik na sagot ni Kuya Carlo. Hindi ko kasalanan na hindi kanya gusto at obsessed sa akin yung babaeng yon. Kaya tigilan mo ko. Paliwanag ni Alden. Samantala ako'y nagtataka kung sinong pinag-uusapan nila. Umalis ka na bago pa kita mapatay, Carlo. Banta ni Alden agad namang sinunod ni Kuya Carlo. Nang kami nilang dalawa, humarap si Alden sa akin. Puro ng galit ang mga mata at kita ko rin sa mga mata nito ang sakit. Pagod na pagod ako galing sa pag-iimbestiga kung ano ang nangyari tapos sasalubong sa akin yung gano'ng eksena. Malumanay ang sambit nito ngunit kahit ganon, ramdam ko ang sakit at galit sa tinig nito. Hindi ba ako sapat, Alicia? Ginawa ko naman ang lahat para mapatawad mo ako. Sa lahat ng ginawa ko pero sa tingin ko hindi pa rin sapat yun. Naiiling niyang sambit at lumapit sa akin. Kaya't napapikit ako at naghahanda sa pananakit niya. Ngunit imbes na malakas sa sampalang lumapit sa akin, isang masuyong haplas ang nadama ko. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Mahinang bulong ni Alden kaya napamulat ako at nakita ko ng punong-puno ng luhang pisngi niya. Kaya mas lalo ko napaiyak. Mahal na mahal kita. Kaya hindi kita kayang muling saktan. Pero ang sakit ng ginawa mo, Alicia. Sambit niya at hinila ko. At alam ko kung saan kami pupunta. Na makapasok kami sa bodega, kita kong maayos na iyon at may higaan na rin sa kamalit na cabinet at aircon. Pero hindi ko nagawang ma-appreciate ang mga bagay na iyon dahil sa sitwasyon namin ngayon. Alden, Maria, ang iniisip mo. Hindi ganun yun. Pirit na pagpapaliwanag ko. Shhh! Tama na, Alicia. Hindi ko pa kayang pakinggan ang paliwanag mo. Putol ni Alden sa sasabihin ko. For now, wife, dito ka muna para masigurado ko na hindi ka makakatakas at sumama kay Carlo. Dagdag niya pa at muling kinuhang lubid sa tabi para muli akong itali. Alden, wag naman ganito. Pagmamakaawa ko sa kanya, ngunit inilinan niya lamang ako. Sabi mo hindi mo na ako sasaktan, pero bakit po ito ginagawa? Nasasaktan ako, Alden? Nasasaktan din ako pero ito lang ang naiisip kong paraan dahil natatakot akong takasan mo ko at sumama ka sa kanya. Malungkot na paliwanag ni Alden. Ngunit kahit anong paliwanag niya sa ginawa niya sa akin ngayon, hindi ko matanggap. Mababaliw ako kapag nawala ka. Hindi naman ako aalis kaya pakawalan mo na ako. Muling pagmamakaawa ko, ngunit binaliwa na niya ito at tumayo na siya. Magpahinga muna tayo. Huling sambit ni Alden bago tuloy ang lumabas sa bodega at muli, narinig kong pagkandado ng pinto at tulad ng dati wala na ako nagawa kundi umiyak. Kinabukasan, pumunta si Aling Dita para kalagan ako. Ihaayos ka lang ba? Tanong niya at nakikita kong pamumuo ng luha sa mata niya. Opo. Sumagot ako agad at lumabas na agad para puntahan si Alden. Iha, maagang umalis ang asawa mo. Ani maman, aag-aga naman ako ng lumo. Ganun po ba manang? Sige ho, aakit muna ako sa itaas. Ak mga akit na sana ako nung pinigilan niya ako. Sinabi niya rin sa akin na mula ngayon bawal ka nang umakit doon. Paliwanag niya at wala naman ako nagawa kundi ang tumango. Kumain ka na muna, tiyak na gutom ka na. Akala ko magiging maayos ng lahat, ngunit nila muling bumalik kami sa dati kung saan hindi na kami sabay kumakain. At sa tuwing nagkakatitigan kami, ay agad si Alden na nag-iiwas ang tingin. At kapag sumusubok naman akong kausapin siya, agad siyang magdadahilan
at ating gabi na rin siyang umuwi o maagang umaalis sa bahay na parang iniiwasang magkatagpo ang landas namin. Alden, tawag ko dito at inantay ko talaga ang pag-uwi niya galing opisina para makausap ko siya. Bakit kasing ka pa? Anong oras na? Makakasama sa baby ang pagpupuyan? Sambit niya dahil nakita ko ang pamumula ng mukha niya. Alam ko lasing siya. Lasing ka? Nangungumpirma kong tanong. Yeah, maikling tago ni Alden at hinuhubad ang polo niya. Kaya agad akong pumunta sa kusina upang kumuha ng maligamgam na tubig para pamuna sa kanya. Pagkarating ko naman sa sala, nakita ko siya nakaupo sa sofa habang nakapikit at wala nang pangitaas sa damit. Kaya kitang-kita ko mga peklat niya. Pero kahit ganun nilapitan ko siya, takmang pupunasan siya ng hawakan niyang kamay ko. What are you doing? Tanong niya. Pupunasan lang kita. Sambit ko kaya binitiwan niya ng kamay ko at tinayaan niya ako sa gagawin ko. Ngunit habang pinupunasan siya bandang leeg, agad akong natigilan dahil sa nakita. May kiss mark ka? Natitigilan kong sambit at dahil maputi si Alden, halatang halata ang pulang marka sa gilid ng leeg niya. Do I? Walang interes niyang wika. Samantala hindi ko naman napigilang tumulong luha ko. Then we're quits. Hinalikan ka dalawa ng ibang lalaki. Dagdag pa ni Alden na tumayo pa para iwan ako. Nang makaalis siya, hindi ko napigilan ang sarili kong humagulhol. Dati hindi ko alam kung ano bang mas masakit, ang masaktan ng pisikal o emosyonal. Ngunit dahil sa pinaramdam sa akin ni Alden ang dalawang iyon, ang tingin kong mas masakit, masaktan na emosyonal. Dahil para sa akin ang pisikal na sakit, nagagamot at naghihilom. Samantalang ang emosyonal na sakit ay tumatatak sa puso mo nang paulit-ulit sumasaksak sa'yo para magkaroon ng malalim na sugat na hindi agad naghihilom at walang gamot. Kinabukasan muling sumalubong sa akin ang tahimik na bahay kaya wala ako nagawa kundi libangin ang sarili sa panonood at pagkain. Maya-maya pa'y dumating ang maraming katulong kaya agad naman tong inalalayan ng mga guard at ni Aling Dita sa gagawin. At doon ko lang nalaman na kaarawan ng asawa ko bukas. Sumapit ang hapon, bigla ako nag-crave sa mangga pero dahil lubos ng stock namin kaya tiniis ko muna dahil nahiya akong utusan ng mga tauhan dahil lahat sila ay busy dito sa bahay sa paghanda para sa kaarawan ni Alden bukas kaya binaling ko muna sa ibang bagay ang atensyon. Hanggang sa kinagabi hindi ko na matiis at bukang napansin na yun ang partner ng lalaki dahil hindi ako mapalagay sa kakalakad. Miss, is there anything I can help? Tanong niya at kinitian ako. Wala to. Saad ko at kinitian din siya. Come on, you can tell me. Pilit niya at napanguso naman ako. Cute. Bulong niya pero hindi ko yun pinansin. Bagkos sinabi kong gusto ko. Gusto ko kasi ng mangga pero naubusan kami. Nahihiya naman akong utusan ng mga gwardyo dahil mukhang busy. Paliwanag ko. He laughed. You should told me earlier dahil may mga dala naman akong mangga kasi nagka-crave din ang ate ko eh. Saad niya tanlaki ang mata ko sa tuwa. I bet you know my sister, it's Bettina, ex-girlfriend of your husband? Ah, oo, kilala ko siya, ani ko. He nodded. Just wait me here, I'll just get the mangoes. Di naman siya nagtagal at bumalik na rin siya dala ang supot ng mangga, tsaka binigay sa akin. Salamat, you're welcome. Ani at tinawakan pang ulo ko sabay haplos doon, ngunit natigil kami sa pagtitinginan na may tila nabasag na bagay. Lumabas kayong lahat, ngayon din. Galit na sigaw ni Alden, kaya agad namang nagsisunod ang mga tauhan. I said get out. Bakit nandito ka pa, Travis? Nag-aaninlangan naman tumingin sa akin ang lalaki. Sige na, lumabas ka na. Mag-uusap lang kami ng asawa ko. Sorry mo ka nagselo siya, aniya, at tinanguan ko naman siya. Bago siya lumabas, muli siya nagsalita. Don't hurt her, Kuya Alden. Wala kaming ginagawang masama. Don't tell me what to do. Umalis ka na rito bago pa kita mabugbog. Bulyaw ni Alden at wala namang nang nagawa si Travis nang pumasok ang dalawang guard at hilahin siya nito papalabas. Nang kami nilang natirang dalawa, agad si Alden lumapit sa akin at nagulat ako na padalag niya akong hinila. Alden, nasasaktan ako. Utal-utal na sambit ko ngunit mas sinigpitan niya lamang ang pagkakahawak sa braso ko. Pinalagpas ko na ang ginawa mo nung una. Mariin niyang wika. Pero inulit mo na naman ang panglalalaki mo. Sigaw ni Alden at kita kong pamumuo ng luha niya sa mga asul niyang mata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Alden. Naiiyak pang sambit ko at akmang hahawakan ko ang piski niya upang punasan ang luha niya nang bigla niya akong itulak. Mabuti na lamang sa upuan akong bumagsak. Hindi mo na naman alam. Sarkasikong sambit ni Alden.
Ilang beses ba kitang maaabutan na may kasamang lalaki dito sa tuwing pag-uwi ko? Buntes ka na't lahat, lumalandi ka pa? Alden, mali ang pangiisip mo. Nangihingi lang naman ako ng mangga sa kanya eh. Dahilan ko, pero imbes pakinggan ako ng asawa ko, hinawakan niya ang pangako. At akala mo maniniwala ako sa walang kwenta mong dahilan? Galit na talong niya at masumigpit pang pagkakahawak. Tama nga si Mom, malandi kang babae. Dagdag niya pat nakita ko ang pandidiri sa tingin niya, ngunit mas nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Siguro nga hindi sa akin yung batang dinadala mo eh. How dumb am I to fall to you? Natatawang sambit ni Alden. Sino ba ang ama ng mga batang nasa sinapupunan mo? Siguro maski ikaw hindi mo kilala dahil sa dami ng lalaki mo. Pang-insulto niya pa kaya mas naging masagana ang luhang dumaloy sa mata ko. Nang makabawi ako mula sa sinabi niya, tiningnan ko siya ng masama. Tama ka, hindi ikaw ang ama ng mga to. Sarkasiko ko ding sambit kaya natigilan siya. Dahil pinatunayan mo lang na hindi ka deserve ng mga anak ko na tawagin ka bilang ama. Dagdag ko pa at tuwing muli ko naramdaman ang marahas ni Alden namang binitawan ng pangako at agad niya ako nila papuntang bodega at doon muling itinali. Nang akmang aalis na siya ay nagsalita ako kaya't natigil siya sa paghakbang. Sana hindi mo nalang pinaramdam sa akin na mahal mo ko kung sasaktan mo lang din naman akong muli. Humihikbing sambit ko. Kailan ka ba maniniwala sa mga sinasabi ko, Alden? Hindi ko na napigilan pang sumigaw. Pagod na ako makasama ka. Pagod na ako manatili sa tabi mo. Dagdag ko ngunit hindi man lang siya bumaling. Bagkos nagpatuloy siya sa pag-alis at rinig ko na naman ang pagkandado ng pinto. Kaya wala akong nagawa kundi muling umiyak. Lord, help me. I want to escape and forget this all. Nakatulugan ko ang pag-iyak at naalimpungatan lamang ako na makarinig ako ng ingay na nagmumula sa labas. Shit, tama ba tong susing kinuha ko? Dinig ko ang tinig ng isang babae. Oo, sure ako dyan. Ilang beses na ako nagpabalik-balik dito, no? Dinig ko naman ang matari na sagot ng isa. Nang mabuksan ang pinto at saka ako nakita ang itsura nila. Alicia, what happened to you? Naiiyak pang talong ni doktora at agad lumapit sa akin upang tanggalin ang lubid na nakatali sa kamay ko. Oh my gosh, did really Alden do that again to you? Hindi mo lang siya naawa, buntis ka. Naiiyak pang sumit naman ni Bettina habang hinapos na rin ang umbok niyang tiyan. Tsaka tumulong din sa pagbabaklas ng tali. Grabe, buti na lang nakamove on ako sa kanya. Hindi ko yata kayang maranasan yan eh. Maarte niya pang sabi. Can you please shut up? Baka marinig tayo sa labas. Nanggigigil na sambit ni doktora at inirapan niya pa si Bettina. Paano yun nalaman na nakakulong ako dito? Nangihinang tanong ko. Brennan told me that napapadalas ang punta ni Kuya sa bar. And when Manang called, inulit niya naman ang ginawa niya sa'yo dahil hindi ko kaya mag-isa. Nagsama ako ng backup. Mahabang paliwanag ni doktora. Bakit siya? Nagtatakang tanong ko at napatingin kay Bettina. Aarte ka pa kung ako lang available. Buti nga tinutulungan kita at saka nagawa ko lang naman sa'yo dati yon dahil sa pagkabaliw ko kay Alden. But don't you worry. Sabi ko nga nakamove on ako and I'm not that totally heartless. Nagiging ganun lang talaga kapag nakikita kong inaagaw sa akin ang gusto ko. Sambit niya. Huwag kang mag-alala. Move on na talaga yan. Pangumbinsa ni doktor at napatango naman ako. May tinatago naman tong bait kahit papaano. You are so mean by the way. Done na kaya tara na. Sambit nito at inalayan ako patayo. Dumingali nga muna si Bettina sa pinto bago niya ako aralayan palabas. Mauna na kayo because I need to distract the guards para makalabas kayo. Paliwanag niya sa amin. Alicia, I'm really sorry for what I did in the past. I hope you can forgive me someday. Dagdag niya pang tinugunan ko ng tango. I also hope that we can be friends pero tsaka na pagbati mo na ako. Nakangiting dagdag niya pa kaya't napangiti rin ako. Salamat, sambit ko. Matapos nun agad kaming lumabas ni Carmina, nagtago kami agad sa gilid na makakita ng guard na tumatakbo papasok at tila nagmamadali at tingin ko'y nagsisimula ng umarte si Bettina. Ang galing talagang umakting ng bruha. Natatawang bulong ni doktora. Let's go, Alicia. I need to escape here. Wika niya kahit hirap mang tumakbo. Pinilit kong tumakbo para makatakas at nang makarating kami sa kotse, agad akong inalalayan ni doktora. Papasok. Pagkatapos agad niyang pinaandar ang kotse. Doktora, maralagot ka sa kuya mo kapag nalaman niyang tinutulungan mo ko. Nag-aalala lang sabi ko ngunit bigla akong may naalala. Doktora,
mabuti pa ibalik mo na ako sa bahay dahil mas sana magagalit si Alden kapag nalaman niya na tumakas at tiyak ako ang gagawin niya dati ang banta niya sa akin. Nasasaktan niya ang kapatid ko. Naiiyak pang sambit ko. Wala kang dapat ipaglala, Alicia, dahil safe ang kapatid mo at napamahal na rin si Lola sa kanya. Kaya sigurado kung hindi niya hayaan na saktan ni Kuya sa Gio. And I also told Lola na kung sakaling kunin ni Alden sa Gio, wag siyang papayag. At takot lang ni Kuya na kung pati si Lola ay kakalabanin niya. Kaya don't you worry. Akong bahala sa lahat habang wala ka dito. Sisiguraduhin kong hindi ka niya mahahanap because I know you deserve a break from all this pain. Pagpapakalma niya sa akin. At nagtitiwala naman ako sa kanya. At saka wala na akong pakialam kay Kuya dahil sobra ng ginagawa niya sa'yo. Dahilan niya. Alicia's POV. Akala ko nagbago na siya at nangako siya na hindi kanya nasasaktan ulit. Pero sinaktan ka niya kahit alam niyang buntis ka kaya dapat lang itakas sa kita. Dahil makakasama sa mapangin ko na nasa sinapupunan mo kung patuloy na mag-i-stay pa rin kayo kay Kuya. Mahabang paliwanag niya. Ito, suotin mo to. Sabi niya pa at inabot sa akin ang itim na jacket na tinanggap ko naman at isinuot. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang galit ng kuya mo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya ako magawang intindihin at paniwalaan. Paliwanag ko habang nakatoon ang tingin sa daan. Barigas, tama ka. Kailangan ko nang lumayo sa kanya dahil mapapahamak lang ang anak ko kung patuloy kong ipipilit na ayusin ang relasyon namin na kulang sa tiwala at pag-intindi. Sometimes we need to realize that escaping from the pain is all we need to be able to love ourselves. Malumanin na sambit ni Doktora na hindi ko magawang tugunan. Idadaan lang kita sa bahay ng kaibigan kong psychiatrist na may pinagtataguan din. Siya ang sasama sa'yo sa isla kung saan ka titira. Doon kina hindi na mahahanap ni Kuya. Biglang sabi niya matapos sa mahabang sandali na ang katahimikan na tinungunan ko na lamang ng tango. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa isang maliit na bahay at doon nakita ko ang babaeng nagpapalingalinga pa at parang may inaantay. Kim! Sigaw ni Doktora sa isang magandang babae at mas lalo pa siyang gumanda dahil sa cute na bangs niya. Carmina! Sigaw din ito kay Doktora. Buti dumating na kayo dahil tawagan ako ng kaibigan ko sa ospital na nasabi niya raw kung nasan ako kaya tiyak na pupunta ng balon na yun dito. Paliwanag pa nito at bumaling sa akin. Hi! By the way, I'm Kim. Nakangiting bati nito sa akin. Alicia po, bati ko rin. O siya, mamaya na kayo mag-usap. Haraman nasa biyahe kayo dahil baka maabutin pa kayo ng dalawang baliw. Natatarantang sabi ni Doktora at saka bumaling sa akin. Alicia, mag-ingat ka ha. Alagaan mong pamangkin ko. Naiiyak na sabi ni Doktora at tinaplos ang tiyan ko. Salamat. Malumanay na sabi ko. Walang anuman pero kailangan niya na talagang umalis dahil baka maabutan pa kayo. Sabi niya at pinunasan ang luhang pumatak sa pisngi niya. Mag-ingat kayo. Bilin niya at bumaling kay Kim. Bes, alagaan mo sila ha? Bilin ni Doktora sa kaibigan at niyakap ito. Aalagaan kong buntis na ito at kapag nanganak siya, papadalan kita ng mga picture. Nakangiting sabi naman ng kaibigan ni Doktora. Gaga, walang signal doon, mahihirapan ka. Sagot ni Doktora at binatukan niya pa ang kaibigan. Sige na, umalis na kayo. Dagdag pa ni Doktora. Paalam, sabi ni Kim. At tinalalayan akong sumakay sa kotse niya. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwas sa papangiti at lumuha. Nalalam ko nagtagumpay din akong matakasan siya. I finally escaped from him. Even it hurts to be away from him. Nakatulugan kong mahabang biyahe at nalimpungatan lamang ako nang marinig kong tinig ni Kim. Alicia, gising. Kailangan natin bumaba. Pukaw sa akin ni Kim. Nang imulat kong mata ko'y nakita kong nasa pier kami. Bilis! Sabi niya at mahalata na nagmamadali siya. Na makababa kami agad niya ako nila sa isang sulok at nang sumilip siya. Nakisilip din ako at ayun, nakita kong grupo ng mga sundalong lumapit sa sinasakyan namin kanina. Shit! Nandito na siya! Dinig kong bulong ni Kim kaya't napatingin ako sa kanya. At pagbaling ko sa nititigan niya, nakita kong kaibigan ng asawa ko na si Kyle. Nakita kong pabaling na ang ulo niya sa direksyon namin. Ngunit bago pa man bumaling ang tingin niya sa direksyon namin, naramdaman kong hinila na ako ni Kim. Kailangan na natin makaalis dito. Bulong nito. Nasaan na ba kasi si Isley? Dagdag pa nito at nakisiksik kami sa mga nagkukumpulang mga tao hanggang makarating kami sa maliit na barko at nakita namin ang cute na babae na morena. Agad naman namin itong nilapitan ni Kim. Nakangiting sabi nito na makalapit kami. Hello! Bati niya naman sa akin. Tara, pasok na kayo. Paanyaya niya sa amin.
Manong, nandito na po sila. Papwede na pong paandarin ang barko. Sigaw niya. Maya-may naramdaman ko na ang pag-usad ng barko. Na-miss kita, Kim. Antagal nating hindi nakita simula nang umalis ka sa isla. Sabi nito at niyakap si Kim. Nako, nandito na ako. Huwag ka na magtampo, Teacher Isley. Tsaka ito naman palang bayad para sa upa nitong barko. Sabi ni Kim at saka binigay isang envelope na sa tingin ko ay naglalaman ng pera. At pagkatapos tanggapin niya ni... Bumaling naman ito sa akin. By the way, this is Alicia. Alicia, this is... Isley, kababata ko at alam niyang tinatakasan natin ng mga asawa natin. Nakangiting sabi ni Kim. O, ano nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Isley. Ha? Nagtatakang tanong ko din. May bakas ka ng pasa sa panga mo. Kurot noong paliwanag niya. Oo nga, no? Agad namang mas lumapit si Kim at tinawakan ang braso ko. Aray! Sabi ko nang mahawakan niya ang pasa ko. Sorry, paumanin niya at binitawan ako. Pwede bang hubadin mo ang jacket mo para makita namin ang ilan sa mga pasamo at magamot ko? Total, may dala naman akong first aid kit dito. Nang mahubad ko ang jacket ko ay nagulantang sila sa nakita. Dahil ang mahigpit na hawak ni Alden ay nagkaroon na ng mga pasa. Diyos ko! Natutop niya ang bibig niya. Mabuti nga tinakasan mong hype na asawa mo na yon. Dahil mas mapapahamak ng lalo, buntis ka pa naman. Dagdag pa niya. Pangako, Alicia, sa islang pupuntahan natin, hindi ka na niya mahahanap. Nakangiting sabi ni Kim at tinanguan ko na lamang. At kapag nandun ka na sa isla, mararamdaman mo ang pagiging malaya. Nakangiting sabi naman ni Isley. Salamat. Nakangiting sabi ko din. Matapos gamutin ni Kim ang sugat at pasa ko, inatid naman kami ni Isley sa kwarto na nasa barko niya. Sige na, magpahinga na kayo at malayo pang babahihin natin. Nakangiting sabi sa amin ni Isley. Maraming salamat. Sabay naming sabi ni Kim. Kinabukasan, gumising akong mabigat ng pakiramdam at tinitigan ang katabi kong higaan. Ngunit wala na doon si Kim kaya napagdesisyonan kong lumabas. Good morning po sa inyo. Pilit ng ngiti kong bati na makita ko sila sa isang mesa at kumakain. Good morning din. Hindi na kita ginising at mukhang napakaimbi ng tulog mo. Nakangiting sabi ni Kim. Asha, kumain ka na at alam kong parehas na gutom na kayo ni baby. Sabi naman ni Isley at pinagsalbihan ako. Salamat. Maikling sabi ko. Habang kumakain na tanaw ko mula sa bintana nitong barko ang magandang isla, pero napakunot ang noo ko na makita kong pamilyar iyon. Ang isla ko saan ako lumaki. Oh, malapit na pala tayo. Masayang sambit ni Isley at maya-maya pa, nakadaong na kami. Welcome to Isla de Paraiso. Nakangiting sabi naman ni Isley matapos kaming makababa sa barko. It's nice to be back. Sabi naman ni Kim habang nakapikit. Napakaganda. Namanghang sabi ko naman dahil napakaganda. Dahil tulad ng pangalan ng isla na ito ay para nasa Paraiso talaga ako. Masaya ko ang ginalang paningin ko sa buong paligid. Ang dagat na kulay asul, ang buhangin na puti at ang mga taong masayang nag-uusap. Grabe, nakakamangha ang lugar na to. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang may sumigaw ng mga bata. Teacher Isley! Sigaw ng mga bata habang papalapit sa amin. Mga bata! Masayang bati naman ni Isley. Kasama niyo na po ba si Kuya Penpen? Biglang tanong na isang batang babae. Hindi pa eh. Mahalata ang lungkot sa tinig ni Isley nang sagutin niya ang tanong ng batang babae. Hay nako mga bata kayo, magsitigil na nga kahit nasa maraming lugar na si Kuya Penpen ninyo. Singit ng isang matandang babae. O mga iha, kamusta naman ang biyahe? Salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Nakangiting baling nito sa amin. Mano po, Nay, sabi ni Isley at nagmano. Magandang araw po, Nay Beth. Nakangiting sabi naman ni Kim. Natawa naman si Nanay Beth. Nako, ikaw na ba yan, Kim Kim? Aba, napakalakit, napakaganda mo na. Natutuwa pa ako na kilala niyo pa rin ako. Natatawang sabi ni Kim. Nako, paano kita hindi makikilala eh, magpahanggang eh, nakabangs ka pa rin. Natatawa ding sabi nito. Nanay talaga eh. Nakangusong sabi ni Kim kaya natawa si Nanay Beth at maya-may bumaling sa akin. Oh, eh sino naman tong mga kasama ninyo? Tanong nito ngunit biglang kumunot ang noo nang pasadahan ang tingin ng kabuuan ko. Ano nangyari sa iyo, iha? Bakit may pasaka sa panga? Nag-aaral lang tanong nito kaya nahihiyang napatungo ko. Nay, mahabang kwento, sa bahay na lang natin pag-usapan. Sabi ni Isley,
Na makarating sa bahay, pinagsilbihan agad kami ni Nanay Lilibet at habang kumakain, nagkwento ko tungkol sa karanasan ko. Napakatibay mong babae, iha. Dahil sa hirap na naranasan mo, hindi ka sumuko at patuloy kang lumalaban. Nakangiting sabi ni Nanay Beth. Hayaan mo. Simula sa araw na to, ito na magiging bagong tahanan mo at kaming pamilya mo itutulungan ka. Dagdag niya pa at niyakap ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakalala ko ang mga ito na tinanggap at handa akong protektahan. Alden Ramsey's POV. I was 10 when my mom said I will have a new yaya. Mom said she assigned her to be my yaya kasi wala na siyang magawa sa bahay gaya ng pagluluto at paglalaba. My mom pity her so instead of firing her, she assigned her to be my yaya. Ang kanyang pangalan, Gloria Bella Mendez. Noong isang hating gabing nagising ako dahil naramdaman ko na may kumalabit sa private part ko at tumulat ng mga mata, nakita ko si Yaya Gloria. Bakit mo ko hinahawakan? Frustrated kong tanong. Ngumiti siya na parang creepy witch. Ah, tinitingnan ko lang kung naihika kasi ganun ang mga bata, di ba? Hindi na ako bata, kaya lumabas ka na sa kwarto ko. Sigaw ko. Mapapaamo rin kita, sabi niya bago umalis. Isang araw sinabi sa akin ni mom na may pupuntahan siyang business trip kasama si dad, habang si Carmina naman nasa lola ko. Walang problema sa akin yun, dahil sanay na ako maiwang mag-isa sa bahay. Aalis si na mama at papa bukas ng umaga. Akala ko magiging maayos ang lahat pero pagdating ng gabi, naramdaman ko ulit may dumampi sa private part ko at pagmulat ng mata ko ay saw mayaya. Ang bata mo pa, pero napakalaki na nito kaagad, sabi niya pa habang hawak niya. When I tried to move my body to be away from her, doon ko lang napagtantong nakatali ang mga paa at kamay ko sa gilid ng higaan para hindi ako makalaban sa kanya. Don't touch me, witch, sigaw ko. Ngumiti siya at binilisan ang paggalaw ng kamay niya at di ko alam kung bakit kakaibang sensasyon ang nararamdaman ko at nakakahiyamang sabihin pero gusto ng katawan ko. Napapaungol ako. I won't satisfy her. Moan little kid. Sabi niya pero napahagat labi ako para pagilan yung ingay na iyon. Naiiyak pa ako at naiinis sa ginagawa niya. Nang hindi ko na nagawa ang sinabi niya, ay tumayo na siya at nakita kong kinuha niya ang sinturon sa side table. Alam mo kung ano nangyayari sa hindi masunuring bata? Sabi niya pa pero nanlabo na ang aming paningin. Dahil sa luha na nagsimulang mamuo sa mga mata ko, pinapalo. Sinaktan niya ako ng maraming beses. Masakit. Stop! Pagumakaawa ko pero hindi niya ako pinakinggan. Napapagod ang katawan ko dahil sa sakit pero wala akong magawa. Alam ko gusto ko na sana sampanin ka eh. Kaso sayang naman ang gwapong mukha mo kung dudungisan ko. Gusto ko pa naman yan. She said and bit her lips. Let's start. No! Sinimulan niya ulit ang paghaplos ito hanggang sa tumindig at sinakyan niya. She moaned but I cried because of disgust. May kakaibang feeling na nagsisimulang mabuo habang umaakit baba siya hanggang sa may dumating sa akin. Huminto siya nang matapos na. Noong gabing yon, nirape niya ako. Akala ko bukas okay na. Titigil na siya. Pero nirape niya ulit ako kapag hindi ko siya sinunod, susuntukin niyang tiyan ko. Hahampasin niya ako ng sinturon o minsan may latigo. At kapag naninigarilyo siya, sinusunog niyang balat ko. I'm hoping for little hope to escape from her but my hope faded. She also locked me in the dirty basement where everyone can see and hear me. Wala rin ako makain dahil ang niluluto ng yaya namin na naka-assign sa kitchen siyang kumakain. But 3 days had passed and she's never coming back in the basement while still locked up here. My body is getting tired and all I want is to die but a beautiful young girl came down. Hala, ba't dami kasugat? Shock is evident to her beautiful face. Help! I murmured. She went near at me and touched my face. Kawawa ka naman. Sino gawa niyan sa'yo? A witch, I answered. Call a help. Her face crumpled. Hindi kita intindihan. At sa nakalipas sa araw ng paghihirap ko, ngayon lang yata ako napangiti. You're cute, I said and she pouted her lips. Magtawag ka ng tulong. Ah, okay, she smiled. By the way, anong pangalan mo? I asked even in my state is not good. I just really want to know her all. Ali, 4 years old na ako, sagot niya bago umalis. Lumipas ang minuto, nakita ko may dumating na guard at tinulungan ako, pero hindi ko na nakita ang batang babae. Kaya na nga ako kung hahanapin ko siya para magpasalamat sa kanya. Many years had passed and I'm now known as a famous and ruthless CEO. My business is all over the world but I still cannot find the little girl who helped me years ago.
and the witch I already find her. Siya ay nasakali kasamang kanyang magandang anak na babae at isang mahinang anak na lalaki. Lagi ko nakikita ang batang babae nang umiti, ngunit ang babae palaging tumatakbo na parang takot na pusa. Sa palagay ko, ang mangkukulam ay talagang isang mahina at walang magawang kahit ano para protekta ng kanyang mga anak. Ang mga peklat na ginawa niya nasa buong katawan ko pa rin, ngunit hindi ako nagpaayos para tanggalin ito at tinago ko lang to sa isang lotion na ibinigay sa akin ni nanay. It can hide those scars in my body but I only put the lotion on my shoulder. Why I'm not removal the scars? Dahil sa tamang panahon, dapat nasa katawan niya na pa rin ang bawat peklat. Pero nagbagong plano ko dahil mahina ang bruha at tingin ko ngayon malapit na siyang mamatay. Kaya imbes sa kanya ako magigande sa kanyang anak na babae na lamang. Bawat peklat na ginawa niya sa aking katawan, ibibigay ko rin sa kanyang anak na babae. Sabi nila kung sasaktan mong anak, triple ang sakit na mararamdaman ng isang ina. Tawagin man niya akong hayop pero ginawa niya akong ganito. My thoughts disrupted by a sudden call. Kuya, naiwan ko yung cellphone sa office mo at nakitawag lang ako sa co-doctor ko. Sabi ni ate sa kabilang linya. Napabuntong huninga ako. Then, brought it here please. Sabi niya tinignan yung mga papel sa table ko. At nung wala ako nakita importante, tumayo na ako. Okay. Nung nasa entrance na ako ng isang ospital, may nakita akong maraming tao na umaakyat. Pero napatigil lang pa ako na may nakita akong pamilyar na babae na ngayon walang mali at bitbit na mga lalaki. Ang witch. Tulungan niyo ho ang nanay ko. Pakiusap na babae habang hawak ang kamay ng mangkukulam. Maganda siya pero wala akong pakialam dahil anak siya ng mangkukulam. Lumapit ang nurse sa babae at binigyan siya ng papel na siguradong kailangan niya muna mag-fill up. Na matapos magsulat ang babae, pumunta siya sa bench para maupo. Hey! Tawag ko sa nurse at lumapit siya sa akin at ngumiti. Bakit po, Sir Alden? Tanong niya at nakita ko kung paano niya tinanggal ang kabilang botones ng uniform niya para makita ang cleavage niya. Ask the girl, what's her name? Utos ko at nakita ko kung paano niya nilipot ang mata niya. Yung maduming babae, sir, mukhang pulubi naman yan. Sabi niya. I don't know but I felt anger building up inside me when she insulted her. Ask her name or I will fire you, choose. Tanong ko at nakita kong takot sa mga mata niya. Lumapit siya sa babae. Lumipas ang minuto, bumalik siya. Alicia daw po ang pangalan niya. Sagot niya at tumango lang ako papunta sa kapatid ko. Nakisikombisya siya sa pagpa-check up ng buntis. Na matapos siya, pumasok na ako sa loob. Kuya, ang tagal mo, reklamo niya. Pero nagkibit balikat na lamang ako. Carmina helped the girl named Alicia. Pay her bills and I paid you then. Papuntahin mo siya sa kondo mo para makapagpahinga na siya. Sabi ko and I saw shock in her eyes. Wow, you're improving. Bumabait ka na. She said and laughed. I glared at her. Shut up and just do it. Tumawag ako sa mga kaibigan ko at sinabi sa kanila na may celebration kami sa kondo ni ate and they all agreed. When I'm about to leave, I saw the girl running like a scared cat. Kaya hindi niya napansin na magkakasalubong kami. I let her bump me. The fuck? Galit na bulyaw ko na mabangga niya ako. Are you blind, miss? Dagdag ko pa pero natili lang siya nakatingin sa akin. Sorry po, hindi ko po sinasadya. She said and bowed her head. Sa susunod, tingnan mo ang dinaraanan mo. Masungit na sagot ko at nilagpasan siya. Sungit? I heard her whisper. I went near to her ear. May sinasabi ka? Ako po? She asked while pointing to herself. Wala po akong sinasabi, sir. Singhal ko. Everything is planned. Yes, I plan to rape her like what her mother did to me. Well, his brother that happened to be my step's brother is weak kaya hindi ko na siya sinama sa plano. And also, he is still my brother. Well, that woman is nothing but a trash. Everything goes up to the plan but unfortunately, Lola caught us. I explained her that Alicia is the daughter of the witch pero piral na ang desisyon ni Lola na ipakasal kami. At tama si Lola. Kahit marami ako negosyo, hindi ko siya matatalo. Dahil sino ba naman ang makakatalo sa matalino at makulit kong Lola? I thank no one because even if she's old, she can do anything so wala akong magawa kundi pirmahan ang marriage contract na yon. Pagdating ko sa mansyon ko saan gaganapin yung announcement, nakita ko si Alicia ang paatras na parang ayaw dumalo sa party nito at gusto lang makatakas. Kaya napahawak ako sa bewang niya. Alden? Sabi niya at nakita ko ang takot sa mga mata niya habang ako naman natulala sa kagandahan niya. Maliit ang mukha niya. Medyo malaki ang kanyang mata at natural na makapal at perpektong kilay at pilik mata. Ang cute din ang ilong niya na matangos at parang manika at ang mapangakit niyang mapuwalang labi na lagi akong tinutuksong halikan.
Gumisi ako. Baby? Bigla siya napalingon nang tawagan siya ni Lola. Ipinakilala ni Losha si Alicia bilang asawa ko sa lahat. Naagaw niya atensya ng lahat at di ko sila masisisi dahil ang ganda niya talaga pero hindi kayang paamuhin ng kagandahan niya ang halimaw sa loob ko na gustong maghigante. Binati kami ng mga kaibigan ko pero ang mga mata nitong mga assholes nasa asawa ko at hindi sa akin na kaibigan nila. That's why niyaya ko siya. We need to go to my room. Wika ko. Good evening, Mom. I greeted but her eyes are in my wife. I see. Kamukhang kamukha ka ng ina mo. Mata rin na saad ni Mom. Pero hindi ako pumayag sa mga sinasabi niya dahil si Alicia ay walang hawig sa kanyang ina dahil mas maganda siya sa kanya. Ang kanyang ina parang mangkukulam. Pero si Alicia parang diyosa na gusto ng bawat prinsipe. Kahit hayop gustong lamunin siya. Pero hindi ako. Ang gusto ko lang paghihigante. Nung araw dinala ko siya sa aking mansyon ngunit hindi para maging rain ako kundi para maging alipin ko. At kahit kasal na kami ni Alicia, sabi ni Bettina, pwede ko siya maging mistress. At pumapayag ako dahil gusto ko ipakita kay Alicia na unfaithful husband ako. Unfaithful husband like Dad. Dad who left us to be the witch. Nako, mataw siya ngayon pero pagising ng asshole, makukulong ang lalaki yun dahil nagnakaw siya ng pera sa kumpanya ni Lola. My dad is a poor man and even though he's poor, Mom married him because she loves him. But Lola's against it. Hindi dahil mahirap si Papa. She did not see Dad as a good man for Mom. Sinabi ni Mom iniwan kami niya dahil hindi niya kami kinuha sa bruha. Ayaw ni Mommy matrigger ang trauma ko at alalanin ang nakaraan. Pero hindi niya alam na sa tuwing matutulog ako ay binabangungot ako ng babaeng yun. Isang bangungot na gusto kong kalimutan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!